Habang nakaupo malapit sa isang escalator ay sinisilip ni Onizuka ang panty ng mga dumadaang estudyante. Nang bigla siyang lapitan ng dalawang sigang lasing at tinakot na isusumbong sa mga pulis dahil sa pamboboso. Ginamit iyon na panakot ng dalawa para ma-hold up si Onizuka pero ang hindi nila alam ay black belter pala ito sa karate kaya sa huli ay sila pa ang nabugbog at nanakawan nito at saka umalis sakay ng motorsiklo. 6 na taon na ang nakalipas mula nung dumating si Onizuka sa Tokyo at nag-aaral siya upang maging guro. Habang iniimagine na makakasalamuhan niya ang mga sexing high school na babae ay pinaangat niya ang unahan ng motorsiklo sa gitna ng kalsada kaya naman nahuli siya ng pulis. Sa Musashi no Kita High School siya magtuturo, sa entrance pa lang ay tanging mga kababaihang estudyante lang ang nakikita niya. Habang nagpapantasya ay ginulat siya ng isang volleyball player na nasa likod niya sa malapanti nitong suot. Maya-maya pa ay nakilala niya si Hidero na student teacher din tulad niya na 3 beses nang paulit-ulit sa pagiging student teacher dahil sa pagpatol nito sa mga babaeng estudyante na ikinagulat ni Onizuka. Dahil may pagkabastos din itong si Onizuka ay hiniling pa nito na turuan siya ni Hidero ng technique. Parte ng pagiging kolehiyo ang pagiging student teacher kaya nang ihahatid na ng homeroom teacher si Onizuka sa magiging estudyante niya ay hindi nito naiwasang isipin na pinatulan siya ng isa sa mga estudyante niya kahit na malaki ang agwat ng kanilang edad. Nang makarating sa silid ay nagulat siya pagkat kabaliktaran sa inaakala niya mga batang estudyante ang naroon. Kahit ipinapakilala na ang sarili ay hindi siya pinapansin ng mga ito bagay na ikinagalit ni Onizuka. Tumayo ang isa sa mga ito na inakala naman ni Onizuka na makikipagkamay sa kanya pero dinuraan lang siya nito sa mukha. Isa pala ito sa leader ng naghaharas sa mga student teacher. Pinagtawanan at inasorpa siya ng lahat ng estudyante pagkat alam ng mga ito na bilang estudyante ay bawal silang saktan ng guro. Habang nag-uusap-usap tungkol sa mga estudyante nila ay natawa na lang si Hidero dahil class O ang napatapat kay Onizuka. Nang sumunod na araw ay sinubukan ni Onizuka na magklase sa harap ng mga ito ngunit wala ni isa ang nakikinig sa kanya, kaya galit na naman siya. Nang biglang tumayo ang isang babae na naintindihan pala ang mga sinabi niya tungkol kay Socrates, siya si Nanako. Ikinwento niya kay Ryuji ang tungkol sa estudyante pero sinabi nito na hindi siya magiging desenteng guro dahil sa pagiging matapang nito at baka mapaaway lang siya at matanggal sa trabaho. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Onizuka dahil sa ambisyon talaga nito ang maging guro at ipinangako na pagtatagumpayan niya iyon. Habang naglalakad pa uwi ay nakita niya si Nanako na umiiyak dahil lumayas ito nang napag-alitan ng magulang. Tinanong siya nito kung maaari munang makituloy sa bahay niya bagay na ikinatuwa ni Onizuka. Habang nagluluto ng hapunan si Nanako ay agad namang inihanda ni Onizuka ang hihigaan ng dalaga. Sa tagal ng pagluluto ng sukiyaki ay naikwento ni Nanako ang tungkol sa pamilya niya, at ang plano ng magulang niya na ipakasal siya sa mayaman pag natapos niya ang kolehiyo. Saka nagtanong si Onizuka kung ano ang dahilan ng pagloyes nito sa kanila. Nang dahil sa emosyon ay napatakbo ito sa kanya habang umiiyak pero bigla itong tumayo at nagubad sa harap niya at lumuhod. Doon pumasok ang iba pa niyang estudyante at kinuhanan sila ng litrato at sinabing ibibenta nila iyon para magkapera. Hindi na nakagalaw si Onizuka dahil oras na lumabas ang mga litrato nila ay wala na siyang pag-asa pa na maging guro. Hinihingan siya ng mga ito ng 1,000,000 yen kapalit ng litrato. Habang nagkakasiyahan ang 3 lalaki tungkol sa makukuha nilang pera ay dumating ang isang motor na sinigawan naman nila dahil sa ingay nito hanggang sa dumami ang mga ito na ikinagulat ng 3. Nang akma na silang sasaktan ng leader ay biglang dumating si Onizuka na kinatakutan ng lahat. Nalaman nila mula sa leader na si Onizuka ay mula sa maalamat na Onibako group na mula sa Shonan na sumira sa maalamat na Midnight Angel. Natakot ang lahat kay Onizuka kaya naman sinunod nila ang utos nito na ibitin ang 3 na nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Pero tuloy lang sa pagpapahirap si Onizuka dahil aniya ay kasalanan ng 3 kapag hindi siya naging ganap na guro at mananagot sila habang buhay. Kinabukasan nang makarating siya sa eskwelahan ay sinalubong siya ng homeroom teacher. Inakala niya na nagsumbong ang 3 pero ibinalita nito ang sinabi ng principal na nais siyang maging parte ng departamento dahil sa pagdisiplina daw nito sa mga pasaway na estudyante. Naging usap-usapan ang nangyaring iyon sa buong eskwelahan habang naging sunod son ora naman ang class o kay Onizuka. Sinabi ni Hidero na baka mas maging mabuti pang guro si Onizuka sa hinaharap na tinawanan lang naman nito. Nang pauwi ay nakita niya si Nanako na nakasakay sa motorsiklo niya at nalaman na ito ang nagplano ng patibong sa kanya. At dahil nalusutan niya iyon ay humanga ito sa kanya at niyaya siya nito sa bahay na tinanggihan niya pagkat hindi niya alam kung ano na namang patibong ang pinaplano nito. Pero sa huli ay napilitan na rin siya nang sabihin ng dalaga na ibibigay sa kanya ang panty nito.
Nang makarating sa bahay ni nanana ko ay namangha siya sa laki at linis nito, kaya nasabi niya na mayaman ang pamilya ng dalaga. Inalok siya nito ng beer pero hindi niya iyon tinanggap pagkat ayaw niyang magtiwala dito. Nang biglang makita niya ang sushi na iniwan ng ina ni nana ko para sa dalaga pero itinapon lang niya iyon. Sa panghihinayang ay sinubukan iyong saluhin ni Onizuka pero huli na ang lahat. Pagkatapos ay niyaya siya ni nana ko na mag-rides na lang at hiniling na manatili sa bahay ni na Onizuka pero hindi niya ito pinansin at iniisip pa rin ang itinapon na mamahaling sushi. Pilit na sinasabi ng dalaga na ayaw niyang umuwi sa kanila pero hindi pa rin niya ito pinapansin hanggang sa tumalon ito sa motorsiklo at mabuti na lang ay walang nangyaring masama. Doon ay kinuwento ni nana ko ang masayang alaala nung simple pa lang ang kanilang pamumuhay. Nangungulila siya sa mga panahong nakakasama pa niya ang magulang niya pagkat ngayon ay pareho na silang abala sa kanilang trabaho. Inakala niyang masaya ang tumira sa malaking bahay pero ngayon ay ayaw niya na sa pader na naghahati sa silid ng magulang niya. Pinayuhan ni Onizuka ang dalaga at sinabing walang sino man ang may kakayahang magbalik ng nakaraan kahit gaano pa iyon kaganda at saka nito sinabing umuwi na si nana ko. Habang nasa silid ay umiiyak siya habang naririnig ang pagtatalo ng kanyang mga magulang nang bigla niyang narinig ang boses ni Onizuka. Hindi makapaniwala ang magulang ni nana ko na si Onizuka ay guro ng dalaga hanggang sa lumabas ito ng kanyang silid. Pinuntahan ni Onizuka ang silid na tinutukoy ni nana ko kanina at binasag ang pader. Natigilan na lang ang dalaga sa kanyang nakikita hanggang sa tuluyan na itong nagkaroon ng butas. Habang tumatawag sa pulisya ang ina, pinatay iyon ni nana ko at nakangiting nakatingin sa paalis na guro. Kinabukasan, iyon na ang huling araw ng pagiging student teacher ni Onizuka sa class o kaya nagpaalam na ito. Habang si Hidero naman ay na-expelled na naman dahil sa pag-akit sa estudyante. Nang paalis na ay nakatanggap ng sulat si Onizuka mula kay nana ko, nagpasalamat ito dahil nagkaayos na muli ang pagsasama ng pamilya nila. Narinig niya mula sa taas ng gusali ang boses ng nagpapaalam na si nana ko at ipinangakong mananatiling virgin at hihintayin siya. Nang sumunod na araw, laman ng balita ang tungkol sa employment exam para sa mga guro. Nang biglang dumating si Onizuka na ipinagtaka ni Ryuji dahil dapat ay kumukuha ito ng exam ng araw na iyon. Pero tila walang pakialam si Onizuka hanggang sa na-realize niya na kailangan nga niya kumuha ng exam upang maging public school teacher siya pero huli na ang lahat. Labis ang pagsisisi nito kaya idinaan niya iyon sa pag-inom ng alak. Sinundo pa siya ni Ryuji at inakay pa uwi. Sinabi nito na hindi naman niya kailangang maging guro upang makakilala ng dalaga. Inalok niya ito na maging mag-partner muli at magbenta na lang ng mga inangkat na segunda manong sasakyan galing sa Amerika. Pero pagiging guro talaga ang nais ng kaibigan kaya ibinigay niya dito ang papel na naglalaman ng aplikasyon para sa posisyon na maging guro. Maaari siyang magturo sa private school kahit hindi o bagsak siya sa exam. Kinabukasan habang sakay sa bus ay pilit nilalabanan ni Onizuka ang kabat nang biglang pamreno ang bus at napasandal sa kanya ang sexing babae na sa tingin niya ay kaedad niya lang. Sa pagtingin niya sa katawan nito ay nakita niya ang manyakas na matanda. Sinipa niya ito palabas upang ipagtanggol ang babae kaya nagpasalamat ito sa kanya at nalaman niya na pareho pala sila ng interview sa iisang school. Nang tawagin na si Onizuka para sa interview ay napangiwi na lang siya nang makitang ang matandang sinipa niya ay ng vice principal ng Eurasia University. Nang basahin nito ang nakasulat sa resume niya ay hindi ito pasok para matanggap siya bilang guro sa university at ininsulto pa siya nito bago pa alasin. Sa isip niya ay gusto na niyang suntukin ang matanda pero hindi niya iyon pwedeng gawin. Lumabas siyang umiiyak at nawala na ng pag-asa. Tumiretso siya sa kantin para bumili ng kape at napakwento na siya sa tindera kung paano siya tawagin ng mga tao na basura mula pa pagkabata niya kaya ipinangako niya sa sarili na hindi niya iyon gagawin sa mga estudyante niya kapag naging guro siya. Narinig ni Fuyutsuki ang usapan nila. Nang biglang may dumating na tatlong galit na lalaki at hinahanap si Mr. Uchiyamada dahil sa pag-expel nito sa kanila. Pinuntahan iyon ng tindera at ni na Onizuka, sinabi ng tindera na kung makakagawa ng mabuti si Onizuka ay baka magkaroon siya ng pagkakataong maging guro. Kaya agad na pinigilan ni Onizuka ang tatlo sa pananakit sa matanda, nagtago ito sa likod niya at sinabing ibibigay ang bakanteng posisyon na ina-applyan kung mapapaalis niya ang mga ito. Pero dahil sa mga pinagsasabi ni Mr. Uchiyamada at tinawag pang nabubulok na basura ang tatlong estudyante ay siya ang ibinalibag ni Onizuka na ikinagulat ng lahat ng naroon. Iyon ay dahil sa pangmamaliit nito sa mga estudyante kaya nawawala ng kumpiyansa sa sarili ang mga ito. At kung ganoon din lang ang klase ng guro na gusto nila ay tinatanggihan niya na ang alok nilang posisyon. Nagtrabaho na lang si Onizuka bilang isang truck driver. Samantala, nagpunta si Fuyutsuki sa opisinang pinagtatrabahoan ni Onizuka at nakausap niya si Ryuji.
Pinatawagan niya si Onizuka upang ibalita na magkakaroon siya ng final interview mamayang alas 6 ng hapon sa Holy Forest Academy. Pero dahil sa layo ng binyahin ni Onizuka na umaabot sa 8 oras ay imposibleng makarating siya sa interview, pero si Onizuka ang klase ng tao na hindi sumusuko basta-basta dahil ginagawa niya posible ang imposible. Agad na ibinalik ni Onizuka ang truck na minamaneho at pinatakbo ng mabilis kahit na hinahabol na siya ng mga pulis sa kahabaan ng Tohoku Highway at nilampasan niya rin ang mga barikada ng mga pulisya. Narating niya ang Holy Forest Academy pero nahuli na siya sa itinakdang oras ng interview. Nang biglang dumating ang chairwoman ng school na si Raiko Sakurai. Naghintay ito sa kanya pagkat alam nito na darating siya. Namukan ito ni Onizuka na tindera sa kantin kanina kaya laking gulat niya nang malaman na ito pala ang chairwoman at nagpapanggap talaga itong ibang tao para mag-observe sa school. Saglit nitong binasa ang resume ni Onizuka at agad ay tinanggap na ito bilang guro. Hindi makapaniwala si Onizuka sa mabilis na pagtanggap nito sa kanya sa prestigyosong eskwelahang iyon. Pero kasama sa concern ng chairperson ang mapatino ang mga estudyante bagay na hindi nila magawa. Nais niyang ipagpatuloy ni Onizuka ang nagawa niya sa Class O. Ngayon ay ganap ng guro si Onizuka at sa paglabas niya ay binati siya ni Ryuji at ni Fuyutsuki na nakapasa rin bilang guro sa eskwelahang iyon. Sa loob ng opisina ay binanggit ng isang lalaki ang tungkol sa isang section na balak pahawakan ng chairwoman kay Onizuka. Hindi na ito makapaghintay na malaman at makitang nagbago ang mga estudyante nila. Habang nililinis ni Mr. Uchiyamada ang bagong biling sasakyan ay dumating ang isang truck na halos sagasaan ang kotse ng matanda. Si Onizuka ang driver ng truck na puno ng kagamitan pagkat bilang requirement sa pagiging guro ay doon siya mananatili sa campus. Sinamahan siya ng chairwoman patungo sa tutuluyan niyang kwarto, pinagtinginan siya ng mga estudyante dahil sa dami ng kanyang dala nang biglang mapautot siya kaya nagtago ang lahat maliban sa isa na hindi na nakatakbo. Tinawag niya ito at inutusang tulungan siya dahil nahulog ang unan niya. Inakala ng estudyante na pupulutin niya lang iyon pero ipapadala pala ni Onizuka ang lahat ng gamit pagkat ayaw niyang nahahawakan ng iba ang unan niya. Narating nila ang rooftop ng gusali na siya palang magsisilbing tuluyan ni Onizuka kaya natawa na lang sa kanya ang estudyante. Siya si Noboro at pareho pala silang mahilig sa RPG kaya inalok niya ang larong Wild Arms pero natapos na pala iyon ni Noboro kaya naman hiningi ni Onizuka ang tulong nito pagkat hindi niya matapos-tapos ang larong iyon. Samantala, sa opisina ng chairperson ay hindi pa rin matanggap ni Mr. Uchiyamada ang pagtanggap kay Onizuka sa universidad pero ayon sa chairperson ay final na ang desisyon na iyon. Sa pag-uumpisa ng seremonya ng eskwelahan, ipinakilala siya ng Vice President bilang bagong guro ng Class 3-4. Habang ipinapakilala ang sarili ay nagulat siya dahil akala niya ay high school ang tuturuan niya kundi middle school pala kaya nagtawanan ang mga estudyante. Sa itsura niya ay nagduda ang mga estudyante sa pagiging guro niya kaya lalo pang nagtawanan ang mga ito nang mapunit ni Onizuka ang certificate para lang mapatunayang totoo siyang guro sa eskwelahang iyon. Sa opisina, pinanghinaan na lang ng loob si Onizuka pagkat hindi na matutupad ang pangarap niyang mapaligiran ng mga high school na babae. Sinabi naman sa kanya ni Fuyutsuki ang balita na ang Class 3-4 ang pinakamagulong klase sa kasaysayan ng eskwelahan, pero tinanggap iyon ni Onizuka dahil aniya ay sanay naman siya sa ganun. Naging interesado pa siya sa klaseng hahawakan niya. Pinasok niya ang tahimik na silid na animoy gangster ang dating, ngunit nagreklamo ang mga ito sa usok ng sigarilyo niya kaya agad niya iyong inalis at saka sinabihan siyang mag-attendance na. Napatingin siya kung tama ba ang napasukan niyang silid pagkat malayo iyon sa balitang magulo ang klaseng iyon. Naroon din ang batang gamer na si Noboro na nakausap niya kanina. Habang nag-a-attendance ay kinukuhanan siya ng litrato ng isang estudyante. Matapos ang klase ay nagkaroon ng salo-salo ang lahat ng guro para sa pagbubukas ng panibagong taon. Doon nabalitaan ni Onizuka mula kay Fuyutsuki na ang dating guro ng Class 3-4 na si Kazumi ay kasalukuyang nasa ospital dahil sa sakit na bulimia dulot ng stress. Bago pa man si Kazumi ay dalawang guro na rin ng Class 3-4 ang nag-resign dahil sa psychological stress kaya pinag-ingat siya ni Fuyutsuki. Nang makauwi sa kanyang tutulugan ay kaagad na nahiga si Onizuka nang biglang may narinig siyang ingay na nagpabalikwa sa kanya. Pumasok sa isip niya na baka mga multo ang mga nasa Class 3-4 at inisip na pinapalibutan siya ng mga ito. Sa takot ay naisipan niyang bumaba at nang buksan niya ang ilaw ay nakita niya ang isang estudyante na nagnanakaw ng panty ng mga babae. Samantala, napansin niya ang ilaw sa kabilang gusali kaya pumunta siya upang tingnan iyon. Dalawang estudyante lang pala na gumagawa ng kababalaghan. Pumalik na siya sa kanyang tulugan at ikinagulat niya ang nakasulat sa TV na salitang paalam gamit ang dugo. Lumabas siya at doon ay nakita niya si Noboro na duguan at sinabing nais na niyang tapusin ang kanyang buhay.
Lumiban si Onizuka sa harang papunta kay Noboru upang pigilan ito. Ngunit nang sinunggaban niya ito ay sabay lang silang nahulog sa tapat ng iningatang sasakyan ni Mr. Uchiha Madara na halos hindi makaimik dahil nasira ang sasakyan niya. Isinama niya si Noboru sa tulugan niya at tinanong kung sino ang may gawa niyon pero hindi siya masagot ng bata dahil sa sobrang takot na mabugbog. Inihatid niya ang bata sa bahay ng mga ito pero dahil sarado na ay gumawa ng paraan si Onizuka para makapasok si Noboru. Narating niya ang silid nito na puno ng posters. Nakita niya rin ang iba't ibang bala ng mga laro na ipinahiram naman sa kanya ni Noboru. Nang paalis na ay inanyayahan pa niya ito na pumunta sa kanyang secret base kahit anong oras. Doon naisip ni Noboru kung magiging masaya na ba ang pagpasok niya sa school. Bago tuluyang umalis ay ipinangako ni Onizuka na gagawin niyang kawili-wili ang eskwelahan para kay Noboru. Kinaumagahan ay nanatiling gulat na gulat ang Vice President sa harap ng sasakyan niya habang pinagpipiestahan ng iba ang litrato ni Onizuka na nakapaskil sa eskwelahan. Walang kaalam-alam ang bagong gising lang na si Onizuka, bumati pa ito sa mga estudyanteng nakatingin sa kanyang litrato. Nakita niya si Fuyutsuki na nanginginig at nilapitan niya ito, doon niya nakita ang litrato niya. Sinampal siya ni Fuyutsuki dahil mali ang pagkakilala nito sa kanya. Pero giit ni Onizuka na hindi siya ang nasa litrato. Pinatunayan niya iyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng pilat sa puwet kaya nagtakbuhan ang mga estudyanteng babae. Nakita iyon ng chairperson at alam niyang iyon na ang umpisa ng pambubuli ng class 3-4. Habang nasa faculty room ay pinagtatawanan na pala siya ng mga estudyanteng may gawa ng litrato niya habang nakikinig lang si Noboru. Nang biglang syuguden siya ng Vice President dahil sa nasira nitong sasakyan pero walang pakialam si Onizuka at tila wala na sa kanyang sarili. Nagtungo siya sa klase at nang lumingon sa pisara ay nakita niya ang litrato nila ni Mr. Uchiha Madara. Pinagtawanan siya ng mga estudyante dahil halos mabaliw siya sa nangyayari sa kanya. Habang nag-iisip ng dapat gawin ay una niyang napagdesisyonan na kumbensihin si Fuyutsuki na inosente siya. Sa kantin, habang bumibili si Fuyutsuki sa chairperson na nagpapanggap na tindera ay nalaman niya na nakita nitong sinampal niya si Onizuka, ngunit sinabi nito na sa tingin niya ay napagtripan lang ito. Samantala, nakarating naman sa Vice President ang kumakalat na litrato nila ni Onizuka, nagalit ito ng sobra dahil sa kahihiyang dulot yun at sinisi ito sa kamalasang nangyayari sa kanya kaya plano niyang mapatalsik ito sa eskwelahan. Habang naglalakad ay pinag-iisipan ni Fuyutsuki ang sinabi ng tindera nang biglang tawagin siya ni Onizuka at nakiusap na makinig sa sasabihin nito. Nakasuot pa ito ng malaanghel na costume para lang patunayan ang pagka-inosente niya. Pero hindi pa rin niya ito nakumbinsi at mas pinaniwalaan pa rin ang nakitang litrato habang pinagtatawanan siya ng grupo ng estudyante na may binabalak na namang gawin sa kanya. Gamit ang computer room ay muling nag-edit ng litrato ang mga ito, bagay na nakita ni Noboru. Kinagabihan ay nagtungo si Uchiha Madara sa rooftop upang maisakatuparan ang planong pagpapatalsak kay Onizuka. Kinuhanan niya ng litrato si Onizuka na naliligo sa hugasan ng kamay at gamit ang hand soap ng school na ikinukuskos sa ari niya pero dahil sa pagtatago ay nahulog siya sa hagdan. Kinabukasan ay muling may kumalat na litrato si Onizuka na may kasamang babae sa isang love hotel kaya nasample siya muli ni Fuyutsuki. Habang nasa rooftop at hindi malaman ang gagawin ay muli siyang kinuhanan ni Uchiha Madara ng video sa pagnanais na may vulgar ang totoo niyang pagkatao. Sa faculty ay sinuri ng dalawang guro ang kumakalat na litrato at napansing inedit ito. Nung una ay hindi pa maniwala si Fuyutsuki pero lingid sa kaalaman niya ang ginawa ng class 3-4 sa dating guro ng mga ito. Habang kinukuhanan ng video ni Uchiha Madara si Onizuka nang malapitan ay biglang dumating si Noboru na muntik na nitong ikahulog. Sinabi ni Noboru na edit lang ang picture na kumakalat at kinuha lang iyon sa isang magazine. Habang nagmamadali naman si Fuyutsuki na pumunta sa tinutuluyan ni Onizuka, nadatnan naman niya ito na kinakausap si Noboru at sinabing magbabayad ang gumawa ng peking litrato. Nang makita siya ni Onizuka ay agad siyang humingi ng tawad sa hindi niya paniniwala at pagsampal niya dito. At dahil pinatawad siya kaagad ni Onizuka ay niyaya niya itong kumain sa labas. Pero bago iyon ay inuna niya munang puntahan ang computer room para turuan ng leksyon si Kakuchi. Kinausap niya ito pero humingi lang pala ng pabor si Onizuka na i-edit ang mukha niya sa magazine at inalok pa ng kabayarang 3,000 yen at X-rated na mga video. Sa rooftop ay natuwa si Fuyutsuki dahil napatunayang hindi totoo ang mga kumalat na litrato. Nang sumunod na araw ay napalitan ng bago ang sasakyan ni Mr. Uchiha Madara dahil sa kanyang insurance kaya naman niyaya niya ang kanyang mag-ina na pumunta sa hot spring. Pero ayaw sumama ng anak niya kaya sinabi niyang ibibili niya ito ng bagong bag kapag sumama ito, gayon din ang asawa niya na Singsing naman ang hiniling.
Habang nililinis ang sasakyan ay sinabi niyang lalayuan niya si Onizuka para hindi madamay ang sasakyan niya. Samantala, pawisan ang mga estudyante habang nagkukwento ng kababalaghan si Onizuka tungkol sa siomay na unti-unting nawawala kada bubuksan ng lalaki. Hanggang sa naubos na ang laman ng kahon ng siomay, iyon pala ay kumapit lang sa takip ng kahon nito. Nagtawanan ang lahat maliban sa grupo ng naka-blonding buhok na lalaki. Nang makaalis si Onizuka ay nagdabog ang lalaki at sinabing ayaw niyang makita na tumatawa ang mga kaklase sa harap ng guro kundi ay mananagot sila. Tumiwalag na sa grupo si Kakuchi na ikinagalit ng isang babae kaya natawa na lang si Noboro. Nagalit sa kanya ang babae kaya sinabi ng kasamahan nito na palagi siyang pumupunta sa kwarto ni Onizuka kaya tila may binabalak ang mga itong masama. Sa rooftop ay inamin ni Noboro kay Kakuchi na siya ang nagsabi kay Onizuka ng tungkol sa pag-e-edit ng litrato. Pero sinabi ni Kakuchi na hindi porke umalis siya sa grupo ay gusto niya na si Onizuka dahil ayaw na nitong magtiwala sa guro dahil sa pagtataksil na naranasan nila noon. Sa silid ay kinamusta ni Fuyutsuki si Onizuka tungkol sa trato sa kanya ng class 3-4 pero sinabi nito na maayos sila at masaya ang mga ito sa klase niya. Maya-maya pa ay inalok niya si Fuyutsuki na subukan ang nilalaro niya pero biglang damugo ang ilong niya kaya agad itong pinunasan ni Fuyutsuki nang biglang dumating si Noboro at agad na pinapasok upang ipatapos ang isang level ng laro. Matapos iyon ay umalis na si Noboro pero bigla siyang hinarang ng mga babaeng nagalit sa kanya. Isinama siya ng mga ito at hinubaden at saka kinuha na ng litrato upang gawing panakot na ikakalat nila iyon sa buong bayan kapag nakita pa nilang sumasama si Noboro sa guro. Tumawag si Onizuka kay Kakuchi at kinukulit tungkol sa ipinapa-edit niyang litrato na ayaw namang gawin ni Kakuchi kaya inalok pa niya ito ng dagdag na kabayaran. Bago patayin ang tawag ay sinabi ni Onizuka na hihintayin niya iyon sa loob ng 30 minuto. Habang naglalakad ay napansin niya si Noboro sa itaas ng gusali. Nagulat siya nang tumalon ito kaya agad siyang tumakbo upang saluhin at sa pangalawang pagkakataon ay sa kotse na naman ni Mr. Uchiyamada sila bumagsak na ikinasira na naman nito. Pinagsabihan ni Onizuka si Noboro dahil sa ginawa nito at saka sinabing maghiganti sa naging dahilan kung bakit niya iyon ginawa. Nagbihis pang babae si Onizuka at pinasok ang tatlong magkakaibigan na kasalukuyang nagkakaraoke. Nagulat ang tatlo nang makita siya at nagmaang-maangan pa ang mga ito sa ginawa kay Noboro kaya pinapasok niya ito. Nagalit ang mga ito at nagtangka pang tumakas pero hinarang at tinalian sila ni Onizuka, tinuruan niya ng leksyon ang tatlo. Kinuhanan din nila ng litrato ang mga ito gaya ng ginawa nila kay Noboro. Sa pamamagitan yon ay nakuha nila ang mga litrato ni Noboro at pinunit. Bago umalis ay sinabi ng estudyante na makakarating iyon sa PTA pero nagulat ang mga ito nang hindi matakot si Onizuka sa banta dahil sinabi nito na walang pagkakaiba ng kasarian ang mga taong masama. Sinundan ni Noboro ang guro at niyayang kumain ng ramen habang naiwang umiiyak ang tatlo sa karaoke bar. Sa huli ay ipinangako ni Noboro sa guro na hinding-hindi niya nauulitin ang tangkang pagkital sa sariling buhay. Nang sumunod na araw ay galit na sumugod sa eskwelahan ang presidente ng PTA ng school na si Mrs. Oihara at hinahanap nito si Onizuka dahil sa ginawa umano ng guro sa kanyang anak at nais nitong makausap ang chairwoman. Sa pagkasirang muli ng mamahaling sasakyan ni Mr. Uchiyamada ay muli itong nakiusap na makapag-file ng panibagong claim. Nakaluhod itong nakikiusap dahil para iyon sa family trip nila nitong darating na linggo at para maibalik ang dignidad ng kanyang pagiging ama dahil ngayon lang ulit sila magkakasama-sama. Ngunit hindi siya napagbigyan. Galit na sumugod si Mr. Uchiyamada sa opisina ng chairperson upang ipatanggal na si Onizuka, nang biglang madatnan niya ang presidente ng PTA na hinihiling na mapatalsik na ito bilang guro dahil sa pagkuha nito ng litrato sa kanyang anak nang nakapanti lang. Pero wala roon ang chairwoman kaya walang makapagdesisyon tungkol sa reklamo. Sa labas ng opisina ay inisip ni Fuyutsuki na baka may matinong dahilan si Onizuka kaya niya iyon nagawa at kaagad niyang tinawag ang guro. Ipinaalam niya kay Onizuka na naroon ang PTA president at sumagot ito na bilang guro ay haharapin niya iyon. Nang biglang mapansin ni Fuyutsuki ang namamagang braso ni Onizuka dahil sa pagpo-push up nito ng maraming beses kaya bumigay ang buto nito. Pumaba si Fuyutsuki sa opisina ng chairwoman at sinabing hindi makakarating si Onizuka dahil na hospital ito. Gayunpaman, hindi pa rin tumigil si Mrs. Oihara at sinabing magpapatawag siya ng emergency meeting bukas upang mapatalsik ang guro. Nagpasalamat ang chairwoman sa palusot na ginawa ni Fuyutsuki pero sinabi nito na totoong nabalian ang braso si Onizuka. Samantala, tuwang-tuwa si Mr. Uchiyamada dahil sa wakas ay may kumilos na upang mapaalis si Onizuka sa eskwelahan. Sa classroom ay nagtawanan naman ang grupo ng mga pasaway dahil sa pagsugod ng PTA president at inisip na mapapatalsik na roon ang guro.
Sa faculty ay nakibalita sa Vice President ang iba pang miyembro tungkol sa balitang pagpapatalsik kay Onizuka pero malalaman pa ang desisyon bukas sa PTA meeting. Sigurado ang mga ito na dahil PTA President ang nakabangga ng guro ay matatanggal talaga siya sa trabaho. Sinisi naman ni Noboro ang sarili sa nangyari. Sabay na dumalaw si Fuyutsuki at Ryuji sa ospital, nagtaka si Ryuji kung ano ang ginawa ni Onizuka para mabali ng ganon ang buto nito. Nalaman nila na ikinandado ng mga nurse ang silid ni Onizuka dahil makulit ito at nakakaabala na. Ngunit pagpasok nila sa silid ay wala doon si Onizuka. Tumakas ito mula sa bintana ng ika-apat na palapag ng ospital. Nagtungo ito sa game center kung saan naroon si Kunyo at hinamon pa sa isang laro na ikinaubos ng pera ng estudyante. Sinabi sa kanya ni Kunyo na bukas na ang huling araw ng kanyang pagiging guro pero aniya ay hindi niya iyon susukuan kahit na anong mangyari kaya magkikita pa sila. Sa isang restaurant ay nakausap ni Angko ang ina at ibinalita sa dalawang kaibigan na gagawin yon ang lahat para mapatalsik si Onizuka at saka pinlano ang muling pambubuli kay Noboro. Tingid sa kaalaman nila na naririnig ni Kakuchi ang usapan nila. Dumating na ang araw ng PTA meeting. Tinawag na basura at walang kwenta ng PTA President si Onizuka kaya aniya ay dapat lang itong mapatalsik sa eskwelahan bagay na sinang-ayunan ng Vice President. Habang umiiyak sa harap ng PTA ang PTA President ay tuwang-tuwa pa ang magkakaibigan. Nang biglang dumating si Onizuka na naka-costume na parang unggoy. Umakyat ito sa stage at ginawang katawa-tawa ang nangyayari dahil aniya ay trabaho rin niyang pasayain ang eskwelahan. Dahil doon ay hiningi ni Mrs. Uehara ang boto ng lahat ng gustong mapatalsik na si Onizuka, at halos lahat ay sumang-ayon. Pero biglang dumating si Noboro, hinubad nito ang kanyang uniforme na ikinagulat ng lahat. Sinabi nito na bago nila patalsikan si Onizuka ay tingnan muna nila ang katawan nito. Bakas ang mga paso na dulot ng pambubugbog ni Naangkaw sa kanya. Dagdag pa niya na kaya nabalian ang buto si Onizuka ay dahil sa pagsalo nito sa kanya nang nagtangka siyang magpakamatay, at nagawa lang iyon ni Onizuka kina Angko dahil nakita nito ang litrato niya at para matigil na ang pambubuli. Pero hindi maniwala si Mrs. Uehara na magagawa iyon ng anak niya. Nagpasalamat si Onizuka sa pagpapaliwanag ni Noboro ng totoong nangyari. Sa pagpupumilit na hindi iyon magagawa ng anak dahil wala silang sapat na ebidensya ay ipinarinig ni Kakuchi ang nai-record niyang usapan ni Naangko na sinasabi kung paano naging PTA President si Mrs. Uehara gayong bully naman talaga si Angko at ang masasamang sinabi nito tungkol sa ina. Napatakbo si Mrs. Uehara sa anak na hindi matanggap na totoo ang kanyang narinig. Doon isiniwalat ni Angko ang sama ng loob sa ina at isinisi dito kung bakit siya nambubuli. Pero pinagsabihan siya ni Onizuka na huwag isisi sa magulang ang kanyang masamang asal, sa halip ay buksan ang mga mata at humanap ng masayang gawin at hindi ang mambuli. Samantala, nagpasalamat si Fuyutsuki kay Kakuchi sa ginawang tulong nito para kay Onizuka, pero si Noboro pala ang humingi ng pabor sa kanya na gawin iyon para sa guro dahil ayaw nitong mapaalis sa eskwelahan si Onizuka na itinuring na niyang kaibigan. Sa opisina ng chairwoman, ibinalita nito ang pagtawag ni Mrs. Uehara na ipinakakansalo na ang pagpapatalsik sa guro at sa katunayan ay hiniling pa ni Naangko na maging homeroom teacher nila si Onizuka para mas madisiplina pa sila ng maayos. Kaya naman, hindi pa rin nakamit ni Mr. Uchiyamada ang nais na mawala doon ang guro. Hindi nga napatalsik si Onizuka pero hindi pa siya makakapagturo dahil kailangan niya munang magpagaling. Nang sumunod na araw, sinabihan ni Kunyo ang mga kamag-aral na simula bukas ay bibisita ang mga guro sa kani-kanilang mga bahay. May pagbabanta niyang sinabi na huwag patuloyan si Onizuka, at kapag magulang nila ang nagpatuloy dito ay kaagad nila itong harasin para umalis kaagad. Hindi maintindihan ng iba kung bakit pati iyon ay ipagbabawal pa ni Kunyo, pero tinakot sila kaya sinabing susunod sila sa sinabi nito. Pero nang tanungin ni Noboro si Onizuka kung a-attend ba ito sa home visit ay sinabi ng guro na abala lang yun at total ay nakilala niya na rin naman ang mga magulang noong nag-PTA meeting. Ngunit natigilan ito nang sabihin ni Kakuchi na ang ina ni Kunyo ay mga nasa 20 pataas lang, dagdag pa ni Noboro na sexy iyon at single. Kaya naman agad itong lumabas upang silipin at kumpirmahin kung totoong nakakahumaling ang ina ni Kunyo. Doon hinanap ni Noboro ang litrato niyo noong nasa school festival. Nag-agawan sila sa album hanggang sa lumipad ang litrato ng ina ni Kunyo. Nakita iyon ni Onizuka at sinabing sexy nga ang babae nang biglang dumating iyon at nakitang tinitingnan niya ang litrato sa malaswang posisyon. Sinipa siya nito sa balls at dahil sa ingay ay lumabas ng bahay si Kunyo, nagulat ito nang makitang kausap ng kanyang ina si Onizuka kaya agad niya itong niyaya sa loob ng bahay. Nang tanungin siya ng kanyang ina ay hindi niya sinabing guro niya si Onizuka at iniba ang usapan.
Natakot si Kunio dahil baka mayatmayan ang pumunta sa kanila si Onizuka dahil nakita nito ang kanyang ina at inisip na baka magkatuluyan pa nga ang dalawa. Kinabukasan habang nag-iisip ng dapat gawin para hindi na pumunta sa kanila ang guro ay ibinalita ng isa niyang kamag-aral na hindi na matutuloy ang pagbisita ng mga guro sa mga bahay nila kaya nakahinga na ng maluwag si Kunio. Lumapit sa kanya ang dalawang kamag-aral at sinabing nakita nila si Onizuka na kasama ang kanyang ina at nagalit siya at sinabing hindi siya papayag na magkarelasyon ang dalawa. Maagang umuwi si Kunio at hindi na sumama sa nagyayayang kaibigan. Nadatnan niya ang ina na nakasuot ng sexing dress, pinuna niya ito pero sinabi nitong makikipag-date siya na ikinagulat ni Kunio. Palihim niya itong sinundan upang masigurado na hindi si Onizuka ang kadate ng ina. Nang biglang sumigaw si Onizuka mula sa likod niya at nalaman na iyon nga ang kadate nito. Habang kumakain ay ikinwento nito ang kanyang naging buhay nang mabuntis siya kay Kunio. Ang pag-iwan sa kanya ng ama ni Kunio at pagtakwil ng kanyang magulang kaya namuhay siya ng mag-isa sa isang maliit na apartment, iyon din ang dahilan kung bakit lumaki si Kunio na hirap magtiwala. Nasa kabilang table lang si Kunio at naiinis ito na hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng dalawa, nang biglang lapitan siya ng waiter para dagdagan ang order niya pero sa inis ay naalis niya ang kanyang sombrero kaya namukhaan siya ng kanyang ina at pinagtawanan siya ni Onizuka dahil sa pagbuntot nito. Nagalit siya sa kanyang ina sa pagsama nito kay Onizuka at sinabing kaya siya naloloko ng lalaki. Nang makauwi sa bahay ay agad siyang naglabas ng sama ng loob sa kaibigan na lalong nagpaisip sa kanya dahil sinabi ni Fujiyoshi na baka isama ni Onizuka ang kanyang ina sa love hotel. Agad siyang bumalik sa restaurant pero nakaalis na roon ang dalawa. Sa harap ng Hotel New York ay inisip niya na nagkaroon ng anak ang dalawa bagay na hindi niya matatanggap kaya naglakad siya at nasagi niya ang isang lalaki kaya nabugbog siya ng mga ito. Nang makauwi siya sa bahay ay nadatnan niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog. Kinabukasan, naisip ni Aizawa na gawa ng isyo si Onizuka at ang ina ni Kunio para mapaalis ang guro sa eskwelahan pero hindi pumayag si Kunio na gamitin ang kanyang ina. Habang naliligo ang guro ay palihim yung tinitingnan ni na Kunio, maya-maya pa ay sinugod ito ni Kunio at sinabing kung gusto nitong makipag-date sa kanyang ina ay kailangan muna siyang talunin nito. Isang karera sa game center lang pala ang hamon ni Kunio. Parehong nais manalo pero sa huli ay si Onizuka ang nagwagi kaya makikipag-date siya sa ina ni Kunio. Nang paalis na ay akmang nakipagkamay si Kunio sa guro pero nilagyan niya lang pala ng pow sauce ang kamay nito para hindi matuloy ang date sa kanyang ina. Habang nagbibisikleta si na Kunio ay narinig niya ang sigaw ni Onizuka na nasa likod nila at pilit na kinukuha ang susi ng pow sauce dahil hindi siya maaaring makipag-date ng ganon. Sa daan ay nakasalubong nila ang kanyang ina kaya isinakay niya ito sa bisikleta pero naabutan pa rin sila ni Onizuka at habang tumatakbo ay pinagsabihan siya nito dahil hindi niya matanggap ang pagkatalo niya at tinatakbuhan niya ang mga bagay na hindi pabor sa kanya. Ngunit sa daan ay nakasalubong nila ang truck at sa pagliko ng bisikleta ay tumalsik ang kanyang ina pero mabuti na lang at nailigtas ito ni Onizuka. Doon ipinaintindi ni Onizuka kay Kunio na hindi kailangang magbuwis ng buhay para lang protektahan ang isang tao. Nagpaalam na si Onizuka upang makipag-date pero nagulat si Kunio dahil hindi nito kasama ang kanyang ina. Pakikipag-date pala sa ina ng mga estudyante niya ang tinutukoy ni Onizuka dahil iyon ang paraan niya ng pag-home visit para mas makilala pa ang magulang ng mga estudyante. Pero hindi naniwala si Kunio dahil aniya ay manyok ang guro kaya sinampal siya ng kanyang ina at sinabing ginawa lang ni Onizuka ang trabaho niya. Pero galit pa rin ito kay Onizuka. Sa eskwelahan ay nakipaglaro ng anime Spirit of the Glass si Onizuka sa kanyang mga estudyante. Masaya silang nilalaro iyon nang biglang magparinig sa kanila si Kunio na itigil na iyon kaya siya ang napagtripan ni Onizuka, bagay na lalong nagpatawa sa mga estudyante. Hanggang sa napika na ito sa mga katatawan ang sinasabi ng guro tungkol sa kanya, kaya pinalo niya ng upuan ang lamesa at natapakan niya ang nataw na sobrang baho na dala ni Onizuka. Habang naglalakad sa labas ng school ay nakasalubong ni Kunio ang ina na nakasuot ng sexing damit bagay na ayaw niyang ginagawa ng ina lalo sa publiko. Niyaya sila nitong mag-bowling at kaagad namang sumama ang dalawang kaibigan ni Kunio at kasama rin nila si Onizuka. Sinabi ni Julia na niyaya niya ang guro upang makabonding iyon ng tatlo. Samantala, muling nagkaroon ng bagong sasakyan si Uchiha Mada na iginarahin niya na sa likod ng gate para hindi na ito masira muli ni Onizuka. Nang biglang may tatlong lalaki ang lumapit sa kanyang sasakyan kaya kaagad niya iyong pinuntahan para linisin. Pero nang makababa siya ay wala na doon ang sasakyan niya. Sa paglalaro ng bowling ay naging magkakampi si na Kunio at Onizuka at katunggali nila sina Julia. Sa unang subok ni Kunio ay sa gutter agad dumaan ang bola kaya naman tinawanan siya ni Onizuka pero sa huli ay tinamaan pa rin nito ang pinset.
Nang si Onizuka na ang maglalaro ay nagulat si Nakunyo nang mabasag nito ang pinset dahil sa lakas ng paghagis nito ng bola. Biglang may tumawag kay Julia mula sa construction site kaya kinailangan niya nang umalis at naiwan ang apat na lalaki. Ang ending ay nagkagulo ang mga ito at nagbagsaka ng bola sa paa hanggang sa hindi na maalis sa daliri ni Onizuka ang mga bola dahil nilagyan pala iyon ni Kunyo ng glue. Saka ang mga ito umalis at tinawag na Doraemon si Onizuka. Habang naglalakad ay hindi napansin ni Kunyo ang nakagaraheng sasakyan kaya nabangga niya ito na ikinainis niya at saka sinipa yon pero isang grupo ng kalalakihan ang umanong nagmamay-ari nito. Napatrouble sila pagkat pinagbintanggan sila na nagisgasan ang sasakyan kahit gulong lang naman ang sinipa ni Kunyo. At nang umabante lang si Kunyo ay nasaktan na kagad ang isa sa mga ito at sinabing nabalian ng buto. Dahil doon ay siningilan siya ng mga ito ng mahigit 1,000,000 yen para umano sa mga danyos. Pero sinuntok niya ang nasa harap niya at saka tumakbo pero nahila ng mga ito si Kasano. Maya-maya pa ay dumating si Onizuka at nagpakilala bilang Doraemon. Nilapitan nito ang grupo at gusto pang makisali sa ginagawa ng mga ito, itinanggi rin niyang kilala niya si Nakunyo. Ibiniti nila ang tatlo sa isang puno na parang mga larva at inisip na gawing punching bag pero sinabi ni Onizuka na masyadong maawain ang grupo kaya binigyan niya ng mas malupit na ideya ang grupo kaya naman nagmamakaawa ang tatlo na tulungan sila ng guro. Nang biglang sabihin ni Onizuka na patalunan sila sa Bay Bridge. Nang makarating sa tulay ay sinubukan nila kung gaano ito kalalim. Nang una ay hindi maniwala si Kunyo na seryoso ang guro hanggang sa lagyanan nito ng tali ang mga paa niya. Nagmakaawa siyang wag ituloy ang balak pero sinabi sa kanya ni Onizuka na matapang lang pala siya sa school pero kapag napatrouble at hindi na alam ang gagawin ay wala siyang may pakitang tapang. Hindi nga niya nailigtas ang mahal niya sa buhay. Kaya sinabi ni Kunyo na ipapakita niyang kaya niyang tumalon at pag nagawa niya iyon ay hindi niya hahayaang mahawakan man lang ni Onizuka ang kanyang ina. Lakas loob itong tumalon na ikinagulat ng lahat. Nang hinihila na si Kunyo pataas ay sunod na tinalian ni Onizuka ang paa ni Longhair upang siya naman ang sumunod na tumalon. Pinasag niya ang dalawang bola na nasa kamay niya at doon ay isa-isa niyang sinuntok ang apat na lalaki hanggang sa mahulog sa tulay. Sa takot ni Longhair ay kagad na itong umalis. Hindi naman makapaniwala si Kunyo sa kanyang nakita. Tinabol ni Onizuka si Longhair at kasama niya si Nakunyo. Sa pagtalbog ng sasakyang gamit nila ay nabuksan ang box ng kotse at doon ay lumabas ang litrato ng pamilya ni Mr. Uchiha Madara kaya nalaman nilang ninakaw lang iyon ng grupo. Habang hinahabol si Longhair ay kung ano-ano na ang nasagasaan ng kotse ni Mr. Uchiha Madara hanggang sa hinabol na rin sila ng mga pulisya pero hindi pa rin tumitigil si Onizuka. Kinabukasan habang iniisip ang nawawalang sasakyan ay ibinalita ng isang guro kay Mr. Uchiha Madara na nasa parking lot na ang sasakyan niya na ikinatuwa ng matanda kaya agad niya iyong pinuntahan pero sa pangatlong pagkakataon ay nasira na naman ito. At dahil siya ang may-ari nito ay siya pa ang naimbitahan upang tanungin tungkol sa nangyaring habulan kagabi. Samantala, tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan ni Kunyo dahil laman ng balita ang nangyari kagabi at natakasan nila ang mga pulis. Gayunman, hindi pa rin tumitigil sa pag-aasaran si Nakunyo at Onizuka. Namumula ang pisngi at habol ang mata ng PE teacher na si Hajime Furukoda sa mga estudyanteng nagtitraining na mga nakamalapanti lang na pangibaba. Nang makita nito si Miyazaki na naka-jogging pants ay agad niya itong sinita at ipinahubad iyon, at muling pinatakbo pa ng 3 beses kaya naman kung ano-ano na ang sinabi ng mga estudyante tungkol sa kanya dahil sa pagiging stricto niya. Nang bigla siyang tinamaan ng maliit na rocket ship na pinalipad ni Onizuka, kaya sinugod niya ang mga ito na agad namang nagtakbuhan. Sa galit kay Onizuka ay nasira niya ang hawak na rocket. Samantala, kinausap ni Naanko si Nakunyo tungkol sa pagsama ng mga ito kay Onizuka. Sinagot sila ni Kasano na may kakaiba kay Onizuka na hindi nila maipaliwanag, kaya sinabi ni Kunyo na kung nais nilang pagtripan ang guro ay sila na lang. Nabalitaan ni Nakunyo ang nangyari sa PE teacher na galit na hinahanap si Onizuka kaya kaagad na umalis ang mga ito. Naiwang nag-iisip si Naanko kung anong gagawin nila ngayong kalahati na ng klase ay gusto na si Onizuka pero sinabi ni Miyabi na hindi pa rin siya titigil. Habang galit na pasugod si Hajime kay Onizuka ay hinarang siya ni Mr. Uchiha Madara na mas gustong isumbong sa pulis si Onizuka kesa maging bayulente pero hindi niya iyon nakumbinsi. Nang marating nito ang silid ni Onizuka ay napalunok na lang siya nang makita kung gaano ito kagaling sa karate, kaya nang makita siya nito ay kinausap niya na lang ito ng maayos at pinagsabihan na bilang guro ay dapat maging maganda dahil role model siya sa mga estudyante. Inamon niya ito ng karera sa paglangoy at kapag natalo si Onizuka ay kailangan niyang mangako na hindi na siya gagawa ng kahit ano na hindi angkop bilang guro. Pero sa halip na makinig ay abala lang ito sa bagay na bawal gawin kapag sasabak sa paglangoy.
Gayunpaman ay tuloy pa rin ang kanilang kompetisyon pero galit na galit si Hajime dahil hindi ito nakikinig sa mga sinasabi niya. Napanood ng mga estudyante ang laban ng dalawa kaya mas lalong nagpakitang gila si Hajime dahil sa mga nanonood na estudyanteng babae pero ang totoo ay diring-diri ang mga iyon sa kanya. Naglagay si Nakunyo ng pustahan kung sino ang mananalo sa dalawa. Pero nagulat sila nang makita si Onizuka na hindi siniseryoso ang laban at nagagawa pang magbiro. Umahan ito sa swimming pool at tiningnan kung anong ginagawa ni Nakunyo. Nalaman niya ang tungkol sa sugal kaya isinigaw niya kung sinong gustong pumusta. Narinig iyon ni Hajime at dahil kumpiyansa sa sarili ay tumaya ito sa kanyang pangalan. At doon ay mas dumami ang mga tumaya kaya magsisimulang muli ang laban. Kanya-kanyang hiyaw ang mga estudyante para sa kanilang pambato. Habang lumalangoy ay umaapaw ang bilib ni Hajime sa sarili na siya ang mananalo nang biglang makita niya na naunahan siya ni Onizuka kaya sinabi niyang nandaya ito pero mismong mga estudyante ang nagsabi na hindi nandaya si Onizuka. Para kay Hajime ay imposibleng makalangoy ng 50 metro nang hindi humihinga ang mata ko manigarilyo na tulad ni Onizuka, kaya hindi siya naniniwala na hindi ito nandaya at saka umalis na hindi tanggap ang pagkatalo. Uminom ito ng maraming hilaw na itlog at saka bumalik at hinamon muli si Onizuka. Sa pangalawang round ay muling nanalo si Onizuka kaya muling humamon si Hajime pero sinabi ni Kunyo na ganun din ang resulta sa susunod na round. At ganoon nga ang nangyari hanggang sa naghamon muli ito dahil hindi niya matanggap ang pagkatalo at nasaksihan iyon ni Miyabi. Sa locker room, palihim na may inilagay si Tomoko sa locker ni Onizuka at nang paalis na siya ay nakabangga niya ang guro at namukan siya nito na mula sa class 3-4. Nang makapagpaalam sa guro ay agad itong nagtungo kay Miyabi at sinabing na ilagay niya na ang mga underwear nila sa locker ni Onizuka. Naiisip ni Miyabi na pagbintanggan si Onizuka na ninakaw ang mga panty nila upang mapatalsik na ito sa eskwelahan at baka nga makulong paaniya. At ang totoo ay inuuto lang ni Miyabi si Tomoko dahil ayaw niyang madumihan ang kamay niya sa pagpapaalis kay Onizuka, kaya mula ngayon ay ito na ang uutusan nila. Sa faculty ay hindi pa rin matanggap ni Hajime ang pagkatalo nang biglang sumigaw si Mr. Uchiha Mother tungkol sa nawawalang panty na inirereklamo ni Miyabi. Doon ay nakiusyoso si Hajime at sinabing magsagawa sila ng biglaang inspeksyon ng mga gamit para mahuli nila ang salarin. Sa paraang iyon ay pag nahuli niya ang salarin ay makakalimutan na ng lahat ang tungkol sa pagkatalo niya kay Onizuka. Sinimulan nila ang pag-inspeksyon ng mga locker, desk at bag ng lahat. Masaya si Fuyutsuki na hindi estudyante ang salarin. Umimik si Miyabi at sinabing baka naman isa sa mga guro ang salarin kaya dapat din nilang i-inspeksyon ang gamit ng mga ito at sinabing unahin na ang kay Onizuka na ikinagulat nito. Mariin niyang itinanggi na may itinatago siya. Habang malakas naman ang loob ni Miyabi na hindi sila mabibisto sa plano nila at oras na mabuksan ang locker nito ay mapapatalsik agad ang guro sa school. Hinawakan na ni Hajime ang nagwawala na si Onizuka at sinabi sa Vice President na buksan na ang locker, ngunit pagbukas nito ay tumambad ang mga marurumi at hindi pala ba ang damit ni Onizuka at iyon pala ang dahilan kung bakit ayaw nitong buksan ang locker niya. Pinagsabihan siya ni Hajime na dapat bilang guro ay maging huwaran siya sa mga estudyante na maging malinis sa mga gamit tulad niya. Ngunit pagbukas niya ng locker ay isinarado niya ito agad dahil sa napansin niyang hindi kanya. Mga panty iyon at nagulat siya nang tanungin siya ni Onizuka kung ano ang mga iyon at agad na isinara muli ang locker. Pawisan si Hajime habang iniimagine na hinuhuli siya ng mga pulis. Napasigaw siya sa galit at napingkot niya ang kanyang locker. Pinuhat niya yun paalis pero pinagtinginan siya ng lahat. Aksidenteng nabuksan ang locker niya at doon ay kumalat ang mga panty. Sinisi ni Miyabi si Tomoko dahil sa pagkakamali nito at dahil doon ay nasira ang kanilang plano. Sa galit ay itinulak nito si Tomoko sa pool pero hindi pala iyon marunong lumangoy. Sinabi ni Miyabi na mababaw lang iyon at saka pa yun na-realize ni Tomoko. Naiyak na lang si Tomoko nang iwan siya ng tatlo mag-isa. Kinabukasan habang nasa locker room at nag-uusap-usap tungkol sa beauty contest na sinalihan ni Chikako at Miyabi ay binati sila ni Tomoko ngunit hindi nila ito pinansin at nakita iyon nang noon ay nakabihis pang ninja na si Onizuka. Malungkot na dumating sa classroom si Tomoko at nang umupo ito ay napisa ang ice cream na inilagay ni Miyabi, tinawanan nila ang kaklase at sinabing slow talaga ito. Nagtaka naman si Nakunyo kung bakit magkaaway na sila ngayon. Dumating si Fuyutsuki sa kanilang silid at napansin ang nangyari kay Tomoko pero sinabi ni Miyabi na si Tomoko din naman ang may gawa niyon sa sarili. Ipinaalam ni Fuyutsuki kay Onizuka ang nangyari bilang ito ang homeroom teacher ng mga iyon dahil alam niyang binubuli ang kaklase. Habang nagkaklase si Onizuka ay nakaramdam siya ng antok nang biglang makita niya na may bumabato ng binilog na papel kay Tomoko. Nilapitan niya ito at tinanong kung bakit ito mag-isang nakaharap sa pader.
Sinugod niya ang kaibigan ni Miyabi dahil sinabihan nitong basura si Tomoko. Pero nakapagpigil pa siya kaya sinabi niyang maglaro na lang sila ng soda bottle rocket na ikinatuwa naman ng karamihan. At dahil tapos na ang klase ay umalis na si Miyabi nang biglang sabihin ni Tomoko na sasama siya sa mga ito ngunit hindi ito pumayag. Isinali na lang ni Onizuka si Tomoko sa paglalaro ng soda bottle rocket. Kinuwestiyon naman ni Nakunyo ang pagsali nito pagkat mabagal itong kumilos at malamya pa pero nagtiwala lang si Onizuka sa kakayanan ng estudyante na biglang napasabog ang rocket. Kaya sinabi ni Nakunyo na tama sila na dapat hindi na lang isinali si Tomoko. Mag-isang naglaro si Tomoko sa bakanteng lote nang makita siya ng dalawang bata at tumakbo ang mga ito palayo dahil sa pagiging weird nito. Pero biglang dumating si Onizuka na may dalang laruan at sinamahan ang estudyante. Habang naglalaro ay tinanong niya si Tomoko kung ano ang pangarap nito. Nang una ay nahihiya pa itong sumagot pero sinabi nito na gusto niyang magkaroon ng cellphone para nakakausap niya ang kaibigan niya gamit iyon. Pagkatapos ay nagpunta sila sa restaurant ng magulang ni Tomoko at dahil sa tuwa ng ama nito kay Onizuka ay inilibre niya pa ito ng itlog at alak. Bago pa maisubo ni Tomoko ang ramen ay inutusan na kaagad siyang mag-serve ng inumin sa customer. Sunod silang nagpunta sa bahay ng mga ito habang nagkukwento tungkol sa buhay niya ay abala si Onizuka sa pagtingin ng napakalaking bra ng dalaga. Palaging napapagalitan ng magulang si Tomoko dahil sa pagiging slow niya. Sinubukan naman siyang patawanin ni Onizuka pero hindi iyon tumalab. Nang biglang malipat ang usapan sa bag na pula na gamit ni Tomoko nang siya ay grade 4 pa lang nung niyaya siya ni Miyabi sa bahay ng mga ito, sobrang saya niya ng araw na iyon. Hinahangaan niya si Miyabi sa pagiging matalino, maganda at athletic pa kaya naman matagal niya nang hinihiling na maging katulad nito. Pero ngayon ay kinamumuhian na siya ni Miyabi, bagay na naiintindihan niya dahil ang tingin niya sa sarili ay wala siyang kwenta. Nang nasa labas na sila ay sinabi ni Onizuka sa estudyante na dapat itong magkaroon ng kumpiyansa sa sarili dahil sa tingin niya ay mas marami pa itong magagawa kumpara sa mga nagagawa ni Miyabi. Kinabukasan pinagtitinginan ng mga tao si Tomoko dahil sa damit na ipinasuot sa kanya ni Onizuka. Nang bigla siyang abutan ng card ng director ng talent scouting na si Honey Otsuka at sinabing producer siya ng video at tinanong kung interesado ba siya. Habang iniintay ni na Aizawa si Miyabi para sa Miss Inugashire pageant audition sa harap ng Musashino Public Hall ay biglang dumating din si Nakunyo at tinanong kung anong ginagawa nila doon. Sa isang sasakyan ay mini-makeupan si Tomoko upang isama sa isang lugar na hindi pa niya alam kung saan. Pinagpalit din siya ng kasuotan, kutob ni Tomoko na gagamitin siya sa isang X-rated na trabaho, ang hubaden at gawa ng nakakahiyang video. At dahil walang tiwala sa sarili ay hindi niya alam kung paano niya iyon matatakasan kaya pinili niyang sundin na lang ang mangyayari. Sa classroom ay nag-iwan ng sulat sa pisara si Onizuka na araw ngayon ang field trip nila at nagyaya na pumunta sila sa Musashino Public Hall. Tumating si Onizuka sa lugar at sinabi sa mga estudyante na sa araw na iyon ay ipapakilala niya ang bagong isi silang nabituin. Maya-maya pa ay dumating na rin sina Monster at Suka kasama si Tomoko. Nagulat si Miyabi sa kasuotan nito kaya tinanong niya si Onizuka kung si Tomoko ba ang isi silang nabituin na tinutukoy nito. Kahit si Tomoko ay nagulat din sa kanyang narinig. Ibig sabihin ay magiging katunggali ni na Aizawa si Tomoko sa audition. Sa pagsisimula ng pageant, sinabi ni Onizuka kinakunyo na mag-cheer para kay Tomoko. Tinanong naman siya nito kung talaga bang magagawa iyon ni Tomoko pero hindi naman niya ito pinapansin. Habang nagbibigay ng pagpapakilala ang host sa stage ay nagkaroon ng problema sa backstage dahil naligaw umano ang isang kandidata. Si Tomoko pala iyon nakakarating lang doon. Namangha siya sa dami ng tao at sinabi kay Miyabi na alam niyang ito ang mananalo pero sinabi nito sa kanya na huwag niya na itong kausapin. Nang malaman ng mga crew na naroon na ang candidate number 18 ay binigyan na sila ng hudyat na aakyat na sila sa entablado. Habang nagpapakilala isa-isa ay sinabi ni Onizuka na sa ganda ng mukha at katawan ni Tomoko ay naniniwala siyang iyon ang mananalo pero sinabi ni Kunyo na required din ang talent at pagpapakilala sa sarili bagay na hindi kayang gawin nito ng tama. Nang si Miyabi na ang nagpapakilala ay kanya-kanyang reaksyon ng mga taga class 3-4. Pero nang si Tomoko na ay pinagtawanan siya ng mga tao dahil sa utal niyang pagpapakilala. Kahit ang paghuhubad ng t-shirt ay hindi niya pa nagawa ng tama kaya si Kunyo ang nahihiya para sa kanya. Samantala, sa eskwelahan ay galit na galit si Mr. Uchiyamada dahil sa pagpapalit ni Onizuka ng schedule ng field trip nang wala man lang permiso. Mas lalo pa iyong nagalit nang malaman na nagkansela ito ng klase para lang sa beauty contest kaya sinabi nito na alisin na si Onizuka sa trabaho. Sa pagpapatuloy ng contest ay dumako na sa talent portion, kumanta si Tomoko pero gaya ng unang nangyari sa kanya ay nagmukha lang siyang ewan.
Sa huling round ay ang acting at binigyan sila ng 30 minuto para saulohin ang kanilang linya. Habang nasa dressing room ay nilapitan ni Motoko si Miyabi at sinabing sa dami ng kalahok ay si Miyabi ang nakikita niya na mananalo, pero sinabi nito na hindi naman siya interesado dahil naimbitahan lang naman siya para sumali kaya wala siyang pakialam kung manalo man siya o hindi. Nang biglang lumapit si Tomoko dahil gusto nitong mag-good luck dahil nais niyang manalo si Miyabi, pero sinabi nito na hindi niya iyon kailangan dahil sigurado siyang siya nga ang mananalo. Habang nagsasaulo si Tomoko ay nakita siya ni Onizuka at kinumusta. Nahihirapan siya pagkat may Chinese character na hindi niya masaulo at sinabing nahihirapan na siya at gusto na lang niyang umuwi. Iyon ay dahil na rin sa hindi na pagkausap ni Miyabi sa kanya. Biglang sinabi ni Onizuka na kausapin niya si Miyabi sa stage at ituloy ang audition dahil naniniwala itong kaya niya yun. Dumating na ang oras ng kanilang pag-acting sa entablado at ang lahat ay humahanga sa galing ni Miyabi. Samantala, nagmamadali pabalik si Kunyo matapos siyang utosang bumili ng ballpen at hiniram pa ni Onizuka ang cellphone niya. Nang makatapos si Miyabi ay sumunod ng sumalang sa pag-acting si Tomoko na kinakabahan kaya nadapa siya at pinagtawanan na naman. Nang tingnan niya ang mga tao ay nahilo siya at napaupo na lang, pero tinawag siya ni Onizuka at ibinato ang cellphone na hiniram kay Kunyo at sinabing ipakita sa mga tao ang tunay na galing niya. Nang kunin niya ang cellphone ay may nakasulat doon kung ano ang pipindutin niya. Nang pindutin niya ay pagtawag pala iyon sa numero ni Miyabi sa bahay. Nag-iwan siya ng mensahe, sinabi niya kung gaano niya hinahangaan ang kaibigan at masaya siya para kay Miyabi. Napansin ng production na hindi iyon ang kanyang script. Nagpatuloy ang mensahe at sinabi ni Tomoko na gusto lang niyang magkausap silang dalawa at maging masaya, hindi niya maintindihan kung paano nagsimulang hindi na sila maging okay. Masaya siya tuwing kasama ang kaibigan at kahit anong problema ay naglalaho pag nagkausap na sila. Tinamaan si Miyabi sa mga sinabi ni Tomoko at naisip ang kabataan nila. Sa huli ay humiling ng pabor si Tomoko na sana ay palagi lang siyang masaya dahil siya ang paborito nitong kaibigan. Nagpalakpakan ang mga nanunood at nagkaroon siya ng special award at siya ang hinihingian ng interview kahit si Motoko naman ang nagwagi. Nilapitan na rin siya ng mga kamag-aral at binati. Dahil doon ay nagbenta na rin sina Onizuka ng mga phone cards, posters at mga manikang replika ni Tomoko. Nang biglang sagudin siya ni Mr. Uchiyamada kasama si Fuyutsuki dahil sa hindi nito pagpapaalam, pero pinigilan ni Fuyutsuki ang vice president sa paniniwalang baka may magandang dahilan si Onizuka kaya niya iyon nagawa. Kinagabihan, habang nasa kwarto si Miyabi ay pinapakinggan niya ang mensaheng iniwan ni Tomoko kanina. Kumita naman ng malaki si Onizuka sa pagbebenta niya nang biglang lapitan siya ni Tomoko para magpasalamat sa pagtulong niya sa dalaga. Sinabi ni Onizuka na wala yun dahil kumita rin naman siya ng malaki dahil dito, nang biglang itaas nito ang palda na ikinagulat ni Onizuka. Sinabi nito na nalaman niya kay Kikuchi na mapapasaya niya si Onizuka kapag ginawa niya iyon kaya iyon lang ang alam niyang paraan para makabawi sa kabutihan ng guro. Pero nagulat si Tomoko nang imustra ng guro ang dapat niyang ginawa na tiyak ay makakapagpasaya nga sa kanya. Habang nakatingin sa dalawa sina Kunyo mula sa malayo, sinabi ni Kikuchi na baka iyon na ang simula para bumalik ang dating saya ng eskwelahan nila dahil si Onizuka ang homeroom teacher nila. Nang sumunod na araw, habang tumatakbo si Fuyutsuki ay may lihim na nagpipicture sa kanya. Malilate na siya nang biglang natisod siya dahilan para masira ang sandals niya. Tumating si Onizuka at inalok siyang umangkas, hindi niya na yun tinanggihan ngunit halos lingkisin niya na si Onizuka dahil sa bilis ng pagpapatakbo nito. Pasara na ang gate ng school pero nakaabot pa din sila. Nakita sila ng mga estudyante at pinag-usapan kaya nagalit ang kanilang guro na nasa may pinto na pala. Ikinwento ni Fuyutsuki sa tindera ng kantin ang una niyang experience na makasakay sa motorsiklo. Sagot naman nito na hindi na sila magugulat kung malaman nilang may relasyon na sina Fuyutsuki at Onizuka na ipinamula ng pisngi ng guro. Pero dahil madaming merites sa eskwelahan ay baka mapag-usapan sila kapag nagkaroon sila ng relasyon. Habang naglalakad ay iniisip niya ang sinabi ng tindera nang bigla niyang mabangga si Suguro Teshigawara, isang math teacher. Kinumusta ni Suguro ang bagong guro, sinabi nito na ayos lang siya ngunit nitong mga nakaraan ay nahihirapan siyang makatulog dahil pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Sinabi ni Suguro na ganoon din siya noong una at bago nagpaalam ay nakipagkamay ito kay Fuyutsuki. Sa faculty, habang may ginagawa si Suguro ay rinag niya ang mga usap-usapan ng ibang guro tungkol kina Fuyutsuki at Onizuka, ngunit nang marinig ang sinabing nakikita si Onizuka sa apartment ni Fuyutsuki ay tumayo si Suguro at sinita ang pagchismis ng mga ito sa pribadong buhay ng kapwa nila guro. Kaya humingi ito ng paumanhin.
Hindi matanggap ni Suguro ang mga taong sumisira sa imahe ni Fuyutsuki, pero hindi niya naituloy kung bakit dahil sinira ni Onizuka ang eksena niya nang matakid ito sa adapter niya. Agad itong tumayo at kinausap siya pero pamali-mali ito ng bigkas ng pangalan niya kaya sinabi niyang hindi niya gusto ang mga taong graduate sa ikatlong antas o mababang uri ng eskwelahan sa kolehiyo. Sinabi naman ni Onizuka na marami din namang nakapagtapos sa Tokyo University na wala ngayong trabaho kaya dapat ay magpasalamat na lang sila dahil may trabaho sila at sumusweldo kada buwan. Habang oras ng tutor ay tulala sa pag-iisip kung bakit naging katrabaho niya pa si Onizuka gayong hindi naman ito galing sa magandang eskwelahan. Pero ikinalma niya ang sarili dahil pag nakauwi na siya ay naghihintay sa kanya ang Arcadia. Nang makauwi ay sumalubong sa kanya ang silid na puno ng litrato ni Fuyutsuki. Obsessed pala ito sa guro dahil naglagay pa ito ng telescope at radyo para masubaybayan ang buhay ni Fuyutsuki sa araw-araw. Iyon ang kanyang mundo, ang tinatawag niyang Arcadia. Nang biglang marinig niyang kausap nito si Onizuka na ikinagalit niya ng sobra. Kinabukasan, sinadyang sabayan ni Suguro si Fuyutsuki upang makausap ito at para maitanong kung gusto nito ng laptop, bagay na narinig niya mula sa radyo na gustong mabili ng dalaga. Dahil doon ay nagkaroon siya ng pagkakataong imbitahan ang guro sa silid niya upang turuang gumamit ng laptop dahil hindi pa ito maalam. Nang makarating sa school ay tinukso ng mga estudyante si Fuyutsuki dahil ibang lalaki na naman ang kasama nito. Nang biglang sumulpat si Onizuka na suot ang costume ng human anatomy na hinahabol ng science teacher. Inisip ni Suguro na kung ganun lagi ang asal ni Onizuka ay magiging perpekto ang plano niya dahil baka mapasa kanya si Fuyutsuki. Tinakpan ni Suguro ang mga litrato ni Fuyutsuki dahil darating iyon sa kanyang silid ngayong gabi. Inimagine niya ang mangyayari kapag dumating na doon si Fuyutsuki. Inisip niya na kapag nakita nito ang mga litrato sa kanyang pader at kisame ay matutuwa ito at magkakatuluyan sila. Pero hindi kasing tamis tulad ng fantasy ang tunay na buhay, alam niyang tatakbo ito palayo kapag nakita iyon ng dalaga at tatawagan siyang stalker kaya hindi niya hahayaang mangyari iyon. Maya-maya pa ay narinig niya na ang doorbell kaya agad niyang binuksan ang pinto, ngunit laking gulat niya nang si Onizuka ang nasa labas kaya isinara niya agad ito. Kinabahan siya dahil inisip niyang baka alam nito ang lihim niya, nang biglang mabuksan ni Onizuka ang nakalock na pinto gamit ang wire. Sinabi ni Onizuka na hindi makakarating si Fuyutsuki dahil isa sa estudyante nito ay nahuling nagnanakaw, kaya ipinakiusap nito kay Onizuka na siya na lang ang kumuha ng computer. Bagong computer ang nabuhat ni Onizuka kaya agad iyong pinigilan ni Suguro, nang biglang mapansin nito ang tali mula sa kisame at sinubukang hilahin kaya agad siyang hinarang nito at ibinigay na ang laptop na ibibigay niya kay Fuyutsuki at saka pinaalis. Pero nang nasa may pinto na ay bumalik si Onizuka dahil sa pag-iisip nito kung anong meron kapag hinila niya iyon. Nakiusap si Suguro na wag niya yung hilain pero talagang makulit si Onizuka kaya kinuha ni Suguro ang lampara upang ipalo sa kanya ngunit hindi siya nito matamaan kaya nasira ang ibang kagamitan nito sa bahay hanggang sa natakid ito sa cable ng bagong computer kaya't nasira iyon. Sa galit ay hinampas ni Suguro ang pader pero bago pa man makita ni Onizuka ang mga litrato ni Fuyutsuki ay nakatakbo na ito palabas. Ipinangako ni Suguro na gagamitin niya ang mga koneksyon niya para hindi na malapitan ni Onizuka si Fuyutsuki. Tinawagan niya ang taga Society of the Study of Victimization in Education na si Mrs. Ota na ina ni Hidemi at sinabi nitong hindi niya kukonsintihin ang pagtuturo ng isang masamang guro sa mga kabataan kaya sisiguraduhin niyang mabibigyan niya yun ng hustisya. Matapos ang tawag ay inisip ni Suguro na kailangan niyang mapatalsik si Onizuka dahil ito ang hadlang sa plano niya kay Fuyutsuki. Kinabukasan, habang papasok ng puro benda sa katawan ay kinamusta siya ni Hidemi kung sumasakit pa ang mga sugat niya at sinabing ingatan ang sarili dahil siya ay para kay Hidemi lang. Nang makarating sa eskwelahan ay nagulat si Fuyutsuki nang makita si Suguro pero sinabi nito na nahulog lang siya sa hagdan ng stasyon ng tren pero ayos lang naman siya at ang tanging hindi niya lang naman nagagawa ay pagluluto. Inalok siya ni Fuyutsuki na ipagluluto siya mamayang gabi bilang kapalit ng ibinigay niyang laptop. Naging masaya si Suguro dahil pupunta si Fuyutsuki sa bahay niya at ipagluluto pa siya. Inimagine niya na pagkatapos siyang ipagluto ay painumin ito ng alak hanggang sa makatulog at saka kukuhanan ng litrato. Habang naglalakad ay may tumawag sa kanya at sinabing parating na sila. Iyon ay sina Mrs. Ota at kagad ang mga itong nagtungo sa opisina ng Vice Principal. Nagpakilala siya bilang presidente ng Society of the Study of Victimization in Education at nais nilang mag-observe sa klase. Nagulat ang mga estudyante nang makita si Onizuka na naka-costume ng elepante. Agad na sinamahan ni Mr. Uchiyamada sina Mrs. Ota upang mag-observe sa klase ni Onizuka, pero natutuwa pa ito dahil sa reklamo tungkol sa guro.
Nang makarating sa classroom ay nagulat sila sa costume na suot ng guro at nabuhusan pa ng tubig si Mrs. Ota. Nagalit si Mr. Uchiyamada sa ginawa ni Onizuka at agad na humingi ng tawad kay Mrs. Ota nang bigla itong mahimatay. Ibinalita ng isang guro sa faculty ang nangyari. Sa tanggapan ng eskwelahan, naabutan ni Fuyutsuki na palabas sina Mrs. Ota, sinilip niya ang silid at nakita niya si Onizuka na pinagsasabihan ng vice principal. Pumasok siya at sinabing sigurado siyang may sariling ideya si Onizuka sa pagtuturo at hiniling sa vice principal na pakinggan ang side nito. Pero hindi ito nakinig sa kanya at sinabing hindi palaruan ang eskwelahan kundi lugar para magturo bilang guro. Tinanong ni Onizuka si Mr. Uchiyamada kung anong mali sa paglalaro, sagot ng vice principal na ang kinabukasan at pagkakaroon ng magandang karir ng mga estudyante ay nakasalalay sa 6 na taong pag-aaral na iyon. Ngunit sinabi ni Onizuka na masyado siyang makaluma dahil sa tingin ni Onizuka ay ang 6 na taon sa junior high at high school ay mas mahalaga kaysa sa mga dekada sa ating pagtanda. Sa halip na pumasok sa isang magandang universidad, ang paghahanap ng mabubuting kaibigan ay tila mas sulit para sa kanya. Ngunit hindi pa natatapos ang sinasabi ng vice principal ay natisod ito kaya nadapa ito at tumama ang ilong sa tuhod ni Onizuka. Kahit aksidente naman yun ay isinisi pa rin yun kay Onizuka, tinakot pa siya ni Mr. Uchiyamada na isusumbong sa mga pulis at iyon na ang magiging katapusan ng kanyang career. Doon hinila ni Onizuka ang coat ng vice principal at sinabing kapag nangyari yun ay magugutom siya kaya aniya ay maawa naman ito sa kanya. Ngunit nagtalo pa rin ang dalawa at hanggang sa hindi na namalayan ni Onizuka na nahilo na ito sa kakakalog niya. Habang nakaungkot sa gilid ng hagdan ay kinumbinsi ni Fuyutsuki si Onizuka na wala naman talaga siyang kasalanan. Tumayo ito at sinabing hindi nga siguro para sa kanya ang pagiging guro. Sa bahay ni na Mrs. Ota, pinag-usapan nila ni Suguro na dapat nangang mapatalsik si Onizuka dahil sa pang-iinsulto nito at nagkasundo na magtulungan silang dalawa. Habang nag-tutor kay Hidemi ay tumawag si Fuyutsuki kay Suguro pero inagaw ni Hidemi ang cellphone at siya ang nakipag-usap kaya ipinasabi na lang nito kay Suguro na hindi muna siya makakapunta ngayong gabi sa bahay nila. Nang matapos ang tawag ay sinabi ni Hidemi na kaya pala masaya si Suguro ay dahil may bisita siyang parating sana. Nagalit ito at sinipa si Suguro at saka ipinag-utos na dilaan ang kanyang paabilang parusa, ayaw iyong gawin ni Suguro ngunit natakot siyang malaman ng magulang ni Hidemi na ginagamit niya lang ang mga ito kaya sa huli ay ginawa niya rin iyon. Dahil sa sobrang kolezingen ay nakatulog na si Onizuka sa isang bangko kaya tinawagan ni Fuyutsuki si Ryuji, ngunit nang marinig ang sinasabi ng kaibigan ay napaupo siya. Sinabi ni Ryuji na hindi bagay kay Onizuka ang maging guro at dahil sa pagwawala nito ay pinitik ni Ryuji ang noo niya na nakapagpatulog muli sa kanya. Ikinumot na lang ni Ryuji ang kanyang polo kay Onizuka. Kinuwento nito kay Fuyutsuki na sa totoo lang ay naiinggit siya sa mga estudyante ni Onizuka dahil boring nung mga panahong pumapasok pa siya at ang mga guro ay nang mamaliit na mga wala masyadong alam. Dagdag pa niya na hindi nga siguro matalino si Onizuka pero kahanga-hanga naman ito kaya balang araw ay may matutupad din ito. Nang bigla itong bumangon at tumalon sa lawa at nang huli ng isda. Habang nakangiting tinitingnan si Onizuka ay nais ni Fuyutsuki na manatili itong guro habang buhay. Kinabukasan, habang naglalakad ay pinayuhan siya ni Fuyutsuki na humingi ng tawad kay Mrs. Ota pero nang makarating sa interview room ay hindi nila iyon naabutan dahil kakaalis lang nito ayon kay Mr. Uchiyamada. Ibinalita na lang ng vice principal na hindi na muna tuloy ang planong pagpapatalsik sa kanya pero sa isang kondisyon ay kailangan niyang sumailalim sa isang pagsusulit, ang standardized academic test na mas kilala bilang Togoko. Nagulat si Fuyutsuki pero walang ideya si Onizuka tungkol doon kaya ipinaliwanag niya yun kay Onizuka. Sasabay siyang mag-exam sa mga junior high school at kailangan niyang makakuha ng pinakamataas na score upang manatili siya sa eskwelahan. Para kay Fuyutsuki ay imposible iyon pero walang choice na si Onizuka kaysa naman matanggal siya. Sinabi pa ng vice principal na magpasalamat pa siya at nabigyan siya ng pagkakataon pero kung magre-reklamo pa siya ay mag-resign na lang at kung naniniwala naman siyang hindi siya petex na guro ay abutin niya ang pinakamataas na score at patunayan ang sariling kakayanan kaya tinanggap na ni Onizuka ang hamon. Ngunit nang mag-try mag-exam si Onizuka ay nakakuha lang siya ng score na 49/500 katanungan. Nawalan na siya ng pag-asang magagawa niya yun nang biglang makita niya si Hidemi sa gate ng school. Nagpakilala ito bilang anak ni Mrs. Ota at binanggit ang tungkol sa nangyari na nagpapahirap ngayon kay Onizuka. Inalok siya nito na kakausapin ang ina. Sa isang restaurant, sinabi ni Hidemi na maaari niyang kausapin ang ina na kalimutan na ang nangyari na ikinatuwa naman ni Onizuka. Pero sa isang kondisyon ay kailangan niyang dilaan ang paa nito at maging pet ni Hidemi.
Pumunta sa ilalim ng lamesa si Onizuka at sinabi ni Hidemi na uto-uto talaga ang mga lalaki, lalo na kapag nalalaman ng mga ito na mataas na tao ang mga magulang niya. Nang biglang ipaamoy lang sa kanya ni Onizuka ang mabaho nitong medyos. Nilapitan pa siya nito at pinalo bilang parusa at sinabing wala siyang pakialam kahit pa assemblyman ang kanyang ama. Sa lahat ng pinakaayaw ni Onizuka ay ang piliang bata na tulad ni Hidemi at bastos sa nakatatanda. Sa galit ay sinabi ni Hidemi na hindi na niya tutulungan si Onizuka. Sa bahay ni na Hidemi, habang dinidilaan ni Suguro ang paa nito ay iniisip niyang hindi magagawa ni Onizuka na magkaroon ng pinakamataas na score. Nang bigla siyang sipain ni Hidemi at sinabing nagpunta ito sa eskwelahan at nakipagkita kay Onizuka at sa galit ng maalala ng pinalo siya nito ay muli nitong sinipa si Suguro. Sinabi ni Hidemi na hindi niya mapapatawad si Onizuka at gagawin niya ang lahat para maging pet iyon at dilaan din ang kanyang paa tulad ni Suguro. Habang nasa rooftop si Onizuka kasama si Nakunyo ay nire-review siya ng mga ito para sa darating na pagsusulit. Nagtalo pa ang mga ito kung ano ang tamang sagot sa tanong ni Kunyo, pero si Kakuchi ang nakapagbigay at nakapagpaliwanag ng sagot, kaya natulala na lang ang lahat sa kanya. Pero ginawa lang iyong biro ni Onizuka dahil hindi siya interesado doon na ikinagalit ni Kunyo dahil matatanggal siya pag hindi siya ang nakakuha ng pinakamataas na score at may isang linggo na lang siya para mag-review. Maya-maya pa ay dumating si Fuyutsuki na seryoso ang mukha at ibinulong kay Onizuka kung gusto ba nitong pumunta sa bahay ng dalaga para mag-review at saka umalis. Bigla naman sinabi ni Noboro na si Fuyutsuki ay nakatira mag-isa sa inuupahan nitong kwarto na ipinanlaki naman ang mata ni Onizuka at pilit kinumpirma kay Noboro kung totoo iyon. Habang sakay ng tren ay nag-ilusyon si Onizuka kung anong klaseng review ang gagawin nila ng sila lang dalawa ni Fuyutsuki sa loob ng isang linggo. Nang makarating sa inuupahan ay napansin niya ang maluwag at komportableng silid. Habang naguhugas ng kamay si Fuyutsuki ay nabuksan ni Onizuka ang kabinet na naglalaman ng mga underwear ni Fuyutsuki. Sa kama naman ay ikiniskis niya ng ikiniskis ang katawan sa napaka-komportableng higaan at inimagine na tuwing gabi ay sa katawan ni Fuyutsuki nakasulat ang kanyang mga nire-review hanggang sa mauwi iyon sa alam niyo na ha. Namumulang tumetawa si Onizuka nang tanungin siya ni Fuyutsuki kung ano ang ginagawa niya at saka sinabing magsimula na sila. Naglabas ng sandamakmak na energy drink si Fuyutsuki dahil hindi sila matutulog buong gabi. Pumili din ito ng kagamitan na tinatawag naman power development, ito ay isang mahusay na produkto upang linangin ang potensyal na kakayahan. Para naman sa kanyang hapunan ay ang inihaw na ulo ng tuna na mayaman sa DHA na nakakatulong na mas gumana ng mahusay ang utak, lalo na ang parteng mata nito, kaya naghanda rin si Fuyutsuki ng salad na gawa sa mata ng tuna. Nagtalaga rin ang schedule si Fuyutsuki na dapat sundin ni Onizuka para makuha niya ang pinakamataas na score sa national exam dahil hindi ito papayag na matanggal si Onizuka sa trabaho, kaya kahit oras ng pagtulog ay kailangan niya pa rin mag-aral. Habang nakangiwing nakaharap sa bintana ay naispatan siya ni Suguro na ikinagulat nito at nagtaka kung anong ginagawa niya roon. Kinabukasan habang kausap ni Fuyutsuki ang tindera ay patago silang pinapakinggan ni Suguro at nalaman na tinutulungan nito si Onizuka para makakuha ng mataas na score sa exam. Nang gabi ay bakas na ang pagod kay Onizuka, kaya niyaya siya ni Fuyutsuki na kumain muna, kaya nabuhayan ito, pero ulo pala ng tuna ang kakainin niya na halos hindi niya na malunok. Gayunpaman tuloy pa rin ang review kahit nakahiga na siya para matulog. Kinabukasan pinag-usapan siya ni Naanko at sinabing sigurado sila na hindi siya makakakuha ng pinakamataas na score. Habang tulala naman si Nakunyo habang nakatingin sa pagod at puyat na si Onizuka nang biglang tawagin ito ni Fuyutsuki para mag-review na ulit. Sinabi ni Nakunyo na inakala ng guro na mararamdaman niya ang langit, pero parang kukuhanin na talaga siya ng langit, kaya naisip ni Kunyo na tulungan nila ito at saka kinausap si Kakuchi tungkol sa plano, pero hindi ito sang-ayon sa kanya dahil masyado yung delikado at maaari silang ma-expelled. Pero wala na silang maisip na ibang paraan at sa laki ng utang na loob ni Kunyo sa guro ay gagawin niya na lang iyon mag-isa. Habang nagmamock exam si Onizuka ay tuwang-tuwa ito at sinabing sigurado siya na tama lahat ng sagot niya at proud pa siya na nasolve niya ang math problems, pero nang suriin iyon ni Fuyutsuki ay mabababa pa rin ang score niya. Kaya inulit pa niya yun, pero mas bumaba ang score niya hanggang sa pangatlong ulit at naging zero na lahat ng score niya. Halos bumagsak ang mundo ng dalawa. Samantala, pinasok ng tatlong nakamaskara ang faculty upang kuhanin ang test paper para sa national exam. Nang mabuksan nila ang cabinet ay dumating si Miyabi at sinabing mas pinili nilang ma-expel para lang sa kapakanan ni Onizuka. Dumating ang mga security guard at sinabi ni Miyabi na si Nakunyo ang nasa likod ng maskara. Nang mahuli ng mga guard ang tatlo ay biglang namatay ang mga ilaw, at nang buhayin iyon ni Miyabi ay tanging maskara na lang ang hawak ng mga ito.
Habang naglalakad si Onizuka ay nag-iisip ito na baka hindi nga siya makakuha ng pinakamataas na score sa exam dahil mahina siya pagdating sa akademya, nang bigla siyang may marinig sa isang silid at dali-dali siyang umakyat at gamit ang tali ay sinilip niya ito mula sa bintana. Narinig niya ang tungkol sa ginawa ni Nakunyo kagabi pero dahil walang sapat na ebidensya ay binalaan sila ni Suguro na sa susunod na gawin nila iyon at mahuli sila ay ma-expel sila sa eskwelahan. Sa rooftop ay pinagsabihan niya si Nakunyo na nais pang ulitin ang ginawa para makuha ang test paper pero sinabi niya na huwag na ang mga itong makialam sa kanya dahil mas hindi niya matatanggap kung may madamay na estudyante dahil lang sa kanya. Bago umalis ay sinabi niyang manood na lang ang mga ito at ipapakita niya kung anong kinakailangan para maging guro. Patuloy ang pagre-review ni Onizuka, at para hindi makatulog ay nilagyan niya ng karayom ang noo niya kaya naman marami na ang tumulong dugo tuwing napapasubsob siya sa lamesa dahil sa antok. Pinigilan siya ni Fuyutsuki at nagtaka ito kung bakit bigla siyang naging motivated. Iyon ay dahil sa pangako niya kinakunyo na makakakuha siya ng pinakamataas na score kaya wala na siyang choice kundi tupa din iyon. Bukas na ang araw ng pagsusulit kaya naman kahit pagligo ay hindi na magawa ni Onizuka dahil abala siya sa pagre-review, habang si Suguro naman ay tuwang-tuwa na mapapatalsik na si Onizuka sa school. Pero siya ay nananatiling sunod sa Onoden kay Hidemi. Kinabukasan ay hindi na inabutan ni Fuyutsuki si Onizuka sa kanyang silid. Habang papasok sa school ay nagre-review ito nang biglang sabihin ni Hidemi na kahit anong pag-aaral niya ay matatanggal siya sa school kaya muli siya nitong inalok na dilaan ang kanyang paa at maging sunod sa Onoran sa kanya. Pero sinabi ni Onizuka na wala siyang balak na humingi ng kahit na anong tulong kay Hidemi. Pero nang pauwi na ito ay bigla siyang dinukot ng mga kalalakihan sakay ng itim na sasakyan. Sinabi ni Mr. Futogaki kay Hidemi na hindi siya sasaktan ng mga ito habang sinusunod ng kanyang ama ang gusto nila. Nang biglang mapansin nila si Onizuka na sumusunod sa kanila habang patuloy pa rin ang pagre-review nito. Sa eskwelahan, nagtaka si Fuyutsuki kung bakit wala pa si Onizuka gayong umalis naman ito ng maaga sa bahay niya. Patuloy pa rin itong hinahabol ang sasakyan ng dumukot kay Hidemi kahit konting oras na lang ang natitira bago ang exam. Humingi ng tulong sa kanya si Hidemi nang biglang ihinto ng driver ang sasakyan kaya bumangga siya rito at tumalsik ang sinasakyang motorsiklo. Tingid sa kaalaman ng mga ito na nasa itaas siya ng sasakyan. Nag-umpisa na ang pagsusulit ngunit wala pa rin si Onizuka kaya nag-alala na si Nakunyo dahil baka matanggal na nga siya sa trabaho. Sa faculty room ay kumuha rin ng exam si Suguro kaya natuwa sa kanya si Mr. Uchiyamada at sinabing siguro ay naduwag na si Onizuka at hindi na ipinahiya ang sarili sa buong bansa kaya hindi na ito kumuha ng exam. Samantala, dinala ni Futogaki si Hidemi sa isang abandonadong gusali at saka hinubaden. Balak siya nitong kuhanan ng video para mapasunod ng mga ito ang ama ni Hidemi dahil sigurado si Futogaki na agad itong susunod kapag nakita nito ang video. Habang naglalaway na ang isang tauhan ay uminit na ang ulo ni Futogaki sa tagal ng taga-video pero ang totoo ay binugbog pala ni Onizuka ang mga ito at siya ang nagkunwaring taga-video. Nang mamukhaan siya ni Hidemi ay nilapitan siya ng isang tauhan na agad naman niyang siniko at sinabing nagmamadali pa siya dahil dapat ay kumukuha siya ng exam. Nagalit ang lahat kay Onizuka at nang akma siyang papaluin ng isa sa mga ito ay agad niya iyong iniuntog sa pader at isa-isa niya nang pinabagsak. Nang tinamaan siya sa ulo ng isa sa mga ito ay sinakmal niya ang mukha at itinalsik sa bintana. Nang kumustahin niya si Hidemi ay bigla siyang tinutukan ng baril sa ulo ni Futogaki. Kasabay ng malakas na putok ng baril ang sigaw ni Hidemi mula sa gusali. Sa eskwelahan, isang oras na lang ang natitira at matatapos na ang pagsusulit pero wala pa rin si Onizuka, gayunpaman ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Nakunyo na darating ito. Walang may alam kung nasaan si Onizuka kahit si Fuyutsuki ay nagtataka rin kung ano ang nangyari. Dahil sa ingay ng mga estudyante ay sinita sila ni Mr. Uchiyamada at sinabing hayaan na kung wala si Onizuka at saka ito humalakhak ng tawa dahil inisip niyang mapapatalsik na doon ang guro. Nang biglang may tumapik sa ulo niya at halos lahat ay natuwa sa pagdating ni Onizuka. Ipinabahala niya kay Mr. Uchiyamada si Hidemi at umupo na siya upang kumuha ng exam. Samantala, nag-imbestiga na ang mga pulisya sa krimeng nangyari sa abandonadong gusali at natagpuan nila doon ang sugatang grupo ni Futogaki. Habang nagpapatuloy ang pagsusulit ay dinala na ni Mr. Uchiyamada si Hidemi sa klinik at nag-iisip ito kung ano na namang kalokohan ang pinasok ng guro nang biglang makita niya ang bakas ng dugo galing sa kamay ni Onizuka kanina. Sa ingay nito ay nagising si Hidemi at agad na hinanap si Onizuka na kasalukuyang nasa kalagitnaan ng pagsusulit. Agad na isinigaw ni Hidemi na dalhin si Onizuka sa ospital dahil tinamaan ito ng bala ng pistol ng 3 beses na ikinagulat ng matanda.
Nang matapos ang oras ng pagsusulit ay kinolekta na ni Kakuchi ang mga test paper at lihim nitong pinalitan ang test paper ni Onizuka. Nang lapitan ni Nakunyo ang guro ay nakaubob lang ito kaya sinubukan itong gisingin ni Fuyutsuki at saka nakita ang umaagos na dugo mula kay Onizuka at kaagad na isinugod sa ospital. Habang naghihintay sa labas ng operating room ay nilapitan ng chairwoman si Fuyutsuki at sinabing magpahinga na muna bilang immortal na bayani ang tingin ng chairwoman kay Onizuka at sinabi nitong makakayanan niya iyon. Naiyak na lang si Fuyutsuki at napayakap sa chairwoman. Samantala, hindi pa rin tumitigil si Suguro na mapatalsik si Onizuka. Tinumog naman ng mga media reporter ang eskwelahan kaya galit na sinabi ni Mr. Uchiyamada na dapat na talagang matanggal doon si Onizuka dahil hindi nila alam kung anong kahihiyan ang ginawa nito at nadadamay pa ang eskwelahan. Hindi naman makapaniwala ang isang guro na sangkot si Onizuka sa drug dealer na si Enjo Kosei na siyang laman ng balita sa dyaryo. Pinabulaanan naman yun ni Fuyutsuki pagkat aniya ay wala pa namang inilalabas na kahit anong impormasyon ang mga pulisya tungkol sa totoong nangyari. Sa labas ng school ay nakita ng media ang mag-asawa na sina Mr. at Mrs. Ota na ikinagulat naman ni Mr. Uchiyamada dahil inisip nito na baka ipasara na ang kanilang eskwelahan. Kaya nang pumasok ang mag-asawa sa opisina ay agad itong lumuhad at humingi ng tawad at sinisipa niya si Onizuka sa iskandalo o manong dulot nito. Nang itanong ng assemblyman kung nasaan si Onizuka ay sinabi ni Mr. Uchiyamada na sinisante na nila ito kahapon pa pero nilapitan ito ng chairwoman at sinabi ang totoong nangyari na ikinwento sa kanila ng anak na si Hidemi. Doon nila nalaman na isinakripisyo pala ni Onizuka ang pagkuha ng exam at ibinuwis pa ang sariling buhay. Nais iparating ng mag-asawa ang taos pusong pasasalamat kay Onizuka at ang paghingi ng tawad sa inasta ni Mrs. Ota sa guro. Pakiusap rin ni Mrs. Ota na bawiin na ang pagtanggal kay Onizuka sa eskwelahan pero sinabi ni Mr. Uchiyamada na hindi nila maaaring baliwalain ang nakuha nitong score sa exam. Nang biglang ibalita sa kanilang lumabas na ang resulta ng exam at agad nilang inalam ang score ni Onizuka. Hindi matanggap ni Suguro na pangatlo lang siya pero lalo na nang makita niya na si Onizuka ang nanguna sa resulta na nakakuha ng perfect score. May hindi makapaniwala at meron ding mga natuwa. Sa ospital ay napasigaw ang nurse nang makita ang puppet sa higa ni Onizuka at agad na ibinalita sa doktor na tumakas ito. Habang abala si Onizuka sa pagkain ng ramen ay kasalukuyan din siyang laman ng balita bilang suspect sa kasong kriminal sa pananakit sa higit 12 kalalakihan pero lumalabas na iniligtas lang pala niya ang anak ng assemblyman. Sa rooftop ay kinausap ni Noboro si Kakuchi, doon nito inamin na pinalitan nga niya ang test paper ni Onizuka, pero napansin ni Kakuchi na ang answer sheet ni Onizuka ay may ekstrang tamang sagot na katumbas ay 2 puntos. Ibig sabihin ay hindi lang sina Kakuchi ang nagnanais na manatili pa ito doon bilang guro. Sa opisina ay nadismaya si Itagaki sa chairwoman dahil sa pakikipagsabwatan nito sa board para makapasa si Onizuka pero sinabi nito na kahit ano pang sabihin sa kanya ay hindi niya iyon pagsisisihan dahil kailangan ng eskwelahan ang guro. Ipinagdiwang nila ang pagpasa ni Onizuka na labis na ikinagalit ni Suguro. Naging magkaibigan na rin sina Hidemi at Onizuka kaya dumadalaw ito sa tirahan ng guro. Samantala, nagtaka si Kakuchi kung ano talaga ang totoong score ni Onizuka kaya chenikan niya ang isang test paper at perfect iyon, nang biglang dumating ang nagmamadaling si Onizuka na naka-boxer short lang at niyaya siya sa eskwelahan dahil sa nakakakilabot o manong nangyari. Iyon pala ay dahil sa nasira nitong computer habang nagtitingin ng mga babae doon at alam niyang si Kakuchi lang ang makakagawa niyon. Habang angkas pa rin ay tinanong niya kung ano sa tingin ni Onizuka ang totoong score nito, sinagot siya nito nang syempre ay perpekto. Napangiti na lang siya at sinabing nakakahanga talaga si Onizuka. Nang sumunod na araw, naimbitahan si Onizuka para sa interview sa harap ng media. Pero dahil makulit talaga ang ating bida ay lumitaw ito na naka-costume ng dinosaur kaya nagulat at napaatras ang reporter. Ipinakilala niya ang sarili sa harap ng kamera. Nang magsimula siyang interviewin ng reporter tungkol sa pagiging bayani niya ay umiiral pa rin ang pagiging kalog niya at sinabing naghahanap siya ng kasintahan na kamukha ni Nanako Matsushima. Isang babae ang kasalukuyang nanunood kay Onizuka habang may kausap sa telepono, at mapapansin ang magkaibang kulay ng mga mata nito. Naputol ang tawag at si Miyabi pala ang kausap. May pinaplano na naman itong gawin para mapatalsik si Onizuka. Nang makauwi si Onizuka ay kinumusta siya ni Ryuji kung nakatanggap na ba siya ng tawag na nagnanais na maging girlfriend niya. Sinabi niyang wala pa pero meron pa namang pag-asa. Pero pinayuhan siya ni Ryuji na walang babae ang magkakagusto sa kanya dahil lang nakita siya sa TV. Nagtalo ang dalawa nang biglang dumating si Nagusa at sinita ang pagtatalo nila. Si Nagusa ay girlfriend ni Ryuji kaya ayaw nitong yakapin iyon ni Onizuka.
Habang umiinom ay sinabi ni Nagisa na nakita niya sa TV si Onizuka at napunta ang usapan sa pagkakaroon ng girlfriend kaya tinanong siya nito kung wala ba siyang kaklase na kasing cute at kaakit-akit ang katawan tulad niya. Sinimpat-simpat pa ni Onizuka ang malaking dibdib niya na aniya ay nagpapasakit sa balikat niya dahil sa bigat at pagtanda pa ay lalawlo lang ang mga ito. Tinanong siya ni Onizuka kung gusto niyang malaman ang parte na pinipisil para mapanatili ang tindig ng kokomelon. Iminustre ni Onizuka kung papaano iyon kaya sa galit ay sinuntok siya ni Ryuji at sinabihan ng manyok. Uminom na lang si Onizuka sa tabi ng ilog habang iginuguhit ang tipo niyang maging girlfriend, syempre dapat malaki ang kokomelon. Bigla siyang nakapulot ng barya at ginaya niya ang ginagawa sa wishing well, hiniling niyang makatagpo sana siya ng cute na girlfriend at saka itinapon ang barya sa ilog. Biglang umahon mula sa ilog ang isang babae na nagtataglay ng katangiang gusto niya sa magiging girlfriend niya. Pinati siya nito at nilapitan at sinabing siya si Teacher Onizuka na napanood niya sa TV. Dagdag pa ng dalaga na naging fan siya ni Onizuka matapos niyang mapanood ang talk show kaya naman pinuri ni Onizuka ang palabas. Sumakay ito sa kanyang motorsiklo at niyaya siya. Doon nalaman ni Onizuka na Orumi ang pangalan nito at 19 na taong gulang lang kaya feeling niya ay naka-jackpot siya. Itinuro nito ang daan ng pupuntahan nila at narating nila ang laundry shop. Naghubad ito sa harap niya na ipinanlaki ng mga mata niya at saka lumapit upang hubadin ang t-shirt niya. Iniisip niya na may kababalaghang mangyayari sa kanila pero ang totoo ay hiniram lang pala nito ang damit niya habang hinihintay na malaban ang damit ng dalaga. Nadismaya si Onizuka dahil malayo iyon sa iniisip niyang mangyayari sa kanila. Pinagtripan siya ni Orumi at ipinasuot ang bra dahil baka daw magkasipon siya dahil wala siyang damit. Sunod na isinuot ang panty sa kanyang ulo at binihisan siya ng kasuotang pambabae. Na-weirdohan na si Onizuka kay Orumi. Nang biglang sinira nito ang suot na t-shirt at saka sumigaw at nagsumbong sa mga pulis na manyak daw si Onizuka kaya hinabol siya ng mga ito. Kinabukasan ay pansin ni Nakunyo ang pagiging irritable ng guro at inisip na baka dahil iyon sa pagka-aresto dito sa salang pambabastos pero naglaho naman bigla ang nagreklamong babae. At balita pa nila nag-iit ng guro na naset up lang siya pero naka-brief lang at nakasuot pa ng sari-saring malaswang props, ngunit nagwala lang ito nang marinig ang pinag-uusapan nila. Napabuntong hininga na lang si Kakuchi at nang mapatingin sa bintana ay nakita niya si Hajime na nilapitan ng isang babae, nang biglang pumasok iyon sa kanilang classroom habang nakikipagtalo si Onizuka at sinasabing totoo ang sinabi niyang naset up lang siya. Natigilan ang guro at nagulat nang makita si Orumi na simula ngayon ay magiging estudyante niya na. Galit siya dito dahil sa problemang dulot nito sa kanya nang biglang may King Cobra na kumagat kay Onizuka at nagkagulo ang lahat. Nagtungo siya sa faculty pagkat hindi pa rin bumibitaw ang makamandag na ahas pero walang gustong tumulong sa kanya. Hanggang sa dumating ang chairwoman at ipinakuha kay Fuyutsuki ang gunting dahil kailangan nilang putulin iyon dahil sa kamandag na taglay ng ahas. Kaagad na hinawakan si Onizuka ngunit dahil sa takot at higpit ng hawak niya sa ahas ay nabalatan ito at nalaman nilang Japanese rat snake lang pala iyon at walang kamandag. Nang mapaisip ang chairwoman kung sinong may gawa noon ay sinabi ni Onizuka na si Orumi na ikinagulat ng ibang guro at ibinalita pa ni Hajime sa mga kasamahan ang masamang balita na naroon ang susunod na magtuturo sa class 3-4 na si Orumi Kanzaki. Sa classroom ay nagpakilala ito kay Fuyutsuki at naisip ng guro na mukhang mabait at mahinhin na bata naman ito. Nang magklase na siya ay nagpresinta si Orumi na basahin ang susunod na pangungusap pero bago iyon ay nagtanong muna ito tungkol sa sinabi ni Confucius gamit ang tunay na lingwahe ng pilosopong Chino ay nagsimula na itong magsalita ng Mandarin na ikinagulat ni Fuyutsuki. Habang nasa faculty ay nagulat si Onizuka nang makita ang resignation letter ni Fuyutsuki dahil pakiramdam nito ay nanliit siya sa estudyante, agad naman niya itong pinigilan. Narinig niya ang sinabi ng isang guro na magaling talagang manlin lang si Orumi at nagagawa nitong maging imposible ang pagtuturo para sa isang guro at nagtatanong talaga ito ng bagay na hindi kayang sagutin ng isang guro. Pasimuno rin iyon sa kaguluhan ng walang iniiwang ebidensya na siya ang gumawa. Madami na rin ang napaalis nitong guro dahil sa pagkawala ng kumpiyansa sa sarili. Kaya naman hindi na nag-aksaya ng oras si Onizuka at balak nitong pagsabihan si Orumi, sinubukan siyang pigilan ng isang guro dahil sabi nito ay espesyal si Orumi pero nagpatuloy pa rin si Onizuka. Pinuntahan niya sa classroom si Orumi at sinabing tigilan na ang panlilin lang pero umakting lang ito na parang walang alam kaya sinabi ni Onizuka na alam niyang ito ang may gawa ng tungkol sa ahas at pinaiyak pa nito si Fuyutsuki. Nagmamadaling tumatakbo si na Mr. Uchiyamada, habang sa classroom ay sinabi ni Onizuka na ibibitin patiwarik si Orumi bilang leksyon. Nang biglang dumating si Fuyutsuki at sinabing huwag na mag-alala sa kanya pero hindi nakinig si Onizuka hanggang sa makarating doon si na Mr. Uchiyamada para pigilan siya.
Sinabi nito na espesyal na estudyante si Urumi dahil mula ito sa Ministry of Education. Sa sobrang genius ni Urumi ay umabot ng 200 ang IQ nito at bihira lang ang ganoon sa buong mundo, kaya libre siyang pumunta sa kahit saang eskwelahan na gusto niya. Nagulat si Fuyutsuki sa kanyang nalaman pero wala pa ring pakialam si Onizuka. Itinuturing na bida sa eskwelahan si Urumi, kaya kung may mangyari man dito na masama ay hindi magiging sapat ang parusang pagkatanggal sa trabaho, kaya dapat nilang itrato ng tama si Urumi. Nilapitan ni Onizuka ang estudyante pero hinila lang siya, kaya dinirty finger niya na lang ito. Habang nagtuturo si Mr. Tadashi ay napansin ni Nakunyo na masyadong madali at kaya lang ng isang bata ang itinuturo nito. Sinabi nila na baka natatakot itong matanong siya ni Urumi at hindi niya iyon masagot. Nang biglang magtaas ng kamay si Urumi at sinabi sa guro na may mali sa translation niya, kaya naman halos manigas na si Tadashi sa kinatatayuan niya. Sa faculty room nito inilabas ang galit at kahihiyan at itinapon ang mga libro sa kanyang lamesa. Alam ng ibang faculty member na inatake siya ni Urumi, pero sinabi ni Onizuka kay Fuyutsuki na hindi ba't isa lang naman iyong bata, pero kahit si Fuyutsuki ay umiiyak pa rin at patuloy ang pagbabasa ng libro. Sa science laboratory, habang nasa klase ay sinabihan ni Kakuchi si Urumi na si Onizuka ay iba kesa sa mga guro na naipapahiya niya, pero ayon kay Urumi ay itinuturing niyang espesyal si Onizuka. Sunod ngang naging biktima ni Urumi ang science teacher na si Hiroshi, naglagay ito ng bukas na oxygen tank sa ilalim ng lamesa, kaya nang sinindihan nito ang posporo ay nag-apoy ito. Habang nasa faculty ay natawa na lang si Onizuka dahil sa nasunog na buhok ni Hiroshi na may a-attendin pa naman na party na binayadan nito ng 25,000 yen. Doon ay naawa na si Onizuka at sinabing gagawin niyang mabait at masunuring bata si Urumi sa isang iglap lang. Ngunit nang palabas na siya sa faculty ay nakasalubong niya si Mr. Uchiyamada at alam na nito na susugudin niya si Urumi, kaya naman pinigilan siya nito at ipinaalala kung anong mga sinabi nito sa kanya kahapon at sinabi na rin niya iyon sa iba pang guro doon. Sa rooftop ay pinag-usapan na lang nila ang tungkol sa pag-uugali ni Urumi. Ayon kay Kakuchi ay narinig niya kay Miyabi na nagkaroon ng traumatikong karanasan si Urumi, kaya napaisip na lang si Onizuka. Nang pauwi na ito ay lihim itong sinundan ni Onizuka, pero nagtago ito dahil alam nitong sumusunod siya. Tinanong siya ni Urumi kung anong kailangan niya, kaya sinabi niya ang tungkol sa sinabi ni Kakuchi, pero tinawanan lang siya nito. Habang kumakain ng ramen si Urumi ay umiinom naman ng alak si Onizuka. Sinabi nito sa kanya na mabuting tao naman siya, pero naiisip umano nito na lahat naman ng guro ay hindi nag-aalinlangan na iwanan ang kanilang mga estudyante sa panahon ng kagipitan, pero sinabi ni Onizuka na hindi niya gagawin ang ganon. Sinubok siya ni Urumi, kinuha nito ang bote ng alak at inihagis sa labas, kaya nataman ang isang lalaki na ikinagulat ni Onizuka. Agad niya itong nilapitan para kumustahin at napansin niya ang gold na butones nang biglang magtakbuhan ang mga lalaki, at doon ay inamin ni Urumi na siya ang may gawa niyon sa kanilang boss at tinanong si Onizuka kung iiwanan ba siya nito. Nang tutukan ng mga ito ng baril si Urumi ay agad niya itong binitbit palayo, pero sinundan sila ng mga ito habang pinapuputukan ng baril. Natakasin nila ang mga ito pero tuwang-tuwa pa si Urumi kahit muntik na silang mapatay ng mga iyon. Nang pauwi na si Onizuka ay pinigilan siya ni Urumi at sinabing baka nasa lugar pa ang mga hamabol sa kanila, at kapag nakita siya ng mga ito ay baka patayin siya, pero umalis pa rin si Onizuka. Nang makalabas ng gusali ay tinawag siya ni Urumi at sinabing magpapakamatay ito at mag-iiwan pa umano ng suicide note na dahil iyon kay Onizuka, kaya sa takot ay napilitan na itong balikan ang estudyante. Sinamahan niya si Urumi at sinabing huwag nang ulitin ang ganong biro, pero sinabi nito na hindi iyon biro dahil seryoso siya dala ng pagiging depressed at pakiramdam na mag-isa lang, kaya hinihiling niyang mawala na lang siya. Tumayo si Onizuka at niyaya na lang siyang mag-ramen, pero mamahaling yakiniko ang gusto ni Urumi, kaya tiningnan muna ni Onizuka kung kasya ba ang pera niya, nang biglang sabihin ni Urumi na may pera sa may paa niya na ikinatuwa ng guro. Pero nang pupulutin niya ito ay nasagi niya si Urumi dahilan para mahulog ito sa gusali. Sa gulat ay ginawa niyang patag ang pader ng gusali at niyakap si Urumi bago pa ito mahulog sa lupa. Agad nitong kinumusta ang dalaga, pero isang mannequin ang nahawakan niya. Nang makita niya si Urumi ay inakala niyang patay na ito, kaya pumasok sa isip niya ang mga posibleng mangyari, kaya pilit niyang ikinalma ang sarili at sinabing hindi pa patay ang dalaga. Nang buhatin niya ito para dalhin sa ospital ay nakita sila ng dalawang pulis at tinanong kung anong ginagawa nila doon. Isinakay niya si Urumi sa kanyang likod at saka tumakbo, pero hinabol siya ng dalawang pulis. Malayo na ang natakbo niya pero hinahabol pa rin siya ng mga ito, kaya naisip niyang ibaon na lang ang katawan nito sa lugar na hindi ito makikita, sa kabundukan ng Mount Fuji.
Nang makapag-ukay ay hindi siya makapaniwala sa ginagawa niya dahil para siyang mamamatay tao sa isang pelikula, kaya nag-isip siya ng maaari niyang gawin hanggang sa pumasok sa isip niya na ICPR ito, bagay na hindi niya kaagad ginawa kanina. Ngunit bago pa man maglapat ang mga labi nila ay nagising na ito, kaya nagulat siya. Dahil sa nangyari ay dinala niya ito sa restaurant at sinabing bilhin ang kahit na anong gusto niyang kainin, pero ang gusto pala nito ay malagini na susundin ang gusto niya, dahil kung hindi ay isusumbong niya ito sa mga pulis at makukulong ng 10 taon sa kasong attempted murder. Kaya naman sinunod ni Onizuka ang gusto nito na mag-ride sila at nang maabyute nila ang mga motorcycle gang ay hiniling pa nitong bilisan at lampasan ang mga iyon. Sa kainandira hanggang kaya naman hinabol sila ng mga ito. Sinabi ni Urumi na iyon na ang pinakamasayang gabi niya sa buong buhay niya. Inihatid na siya ni Onizuka, pero bago siya paalisin ay humiling pa ito ng candy na nabibili sa Nagoya, at sa takot na makulong ng 10 taon ay sinunod niya na lang iyon. Dahil malapit lang ang bahay ni Urumi kinakakuchi ay nakita siya nito at tinanong kung anong ginawa nito kay Onizuka. Doon ikinwento ni Urumi ang nangyaring pagkahulog niya sa gusali at kung paano siya iniligtas ng guro. Samantala, habang nasa daan ay muling hinabol ng gang si Onizuka. Masayang minamaneho ni Mr. Uchiyamada ang kanyang bago at puting-puti na sasakyan na mas maganda na ngayon dahil sa naka-install na multi-way station at GPS voice navigation. Pero naisip niya kailangan niyang mag-ingat kay Onizuka na 3 beses nang naging dahilan ng pagkasira ng sasakyan niya. Hinding-hindi niya na iyon hahayaan pang mangyari, kaya tatakpan niya na iyon ng tarpaulin oras na makarating siya sa parking lot, pero nang makapasok siya ng eskwelahan ay si Onizuka ang agad niyang nakita. Nauutal niya itong tinanong kung bakit sobrang aga nitong magwalas, at inisip ng matanda na baka target talaga nito ang kanyang sasakyan. Habang naglalakad ay iniisip ni Onizuka kung bakit niya iyon ginagawa at isinisi iyon kay Urumi. Agad siyang hinarang ni Mr. Uchiyamada, pero dahil hindi siya humihinto ay sumakay ito sa sasakyan. Sa takot na masira iyon ni Onizuka ay pinaatres niya iyon hanggang sa maibangga niya iyon sa puno na ikinasira na naman nito. Dumating si Urumi kasama si Nakunyo at nagulat ang mga ito nang makitang nagwawalis nga si Onizuka. Sinabi ni Urumi na naging genie ito na tinutupad ang kahit anong hilingin niya. Sa isip ni Onizuka ay inis na siya kay Urumi at naisip na tunayin ang pagbaon sa dalaga sa Mount Fuji. Kinakausap siya ni Urumi pero hindi niya ito pinapansin hanggang sa bulungan siya nito na makukulong siya, kaya napilitan na siyang sumagot. At doon ay plano nitong paglinisin naman siya ng banyo. Umanga si Nakunyo dahil naging masunurin si Onizuka. Maya-maya pa ay hiniling ni Urumi na ilibre siya ni Onizuka ng sushi at niyaya pa nito si Nakunyo na ikinagulat naman ng guro at sinabing may libre naman silang pagkain sa school, pero ayaw iyon ni Urumi kaya tinakot na naman ito si Onizuka. Dahil doon ay napilitan ng pumayag ang guro na mistulang genie. Sa kantin ay kausap ni Fuyutsuki ang chairwoman at sinabing araw-araw nang pumapasok ngayon si Urumi, kaya binati nila si Onizuka. Nang biglang marinig nila ito na galit habang tumatakbo at may dalang isang bilao ng sushi. Sa silid ni Onizuka ay natuwa si Nakunyo sa mamahaling sushi na mula pa sa Kishijoji Sushi Restaurant, habang naghihinagpis naman si Onizuka sa nagastos niyang 9,800 yen para lang sa sushi na panglimang katao lang na hindi pa nga niya natitikman buong buhay niya. Ngunit sinuri ni Urumi ang sushi at sinabing wala iyong masyadong taba at maitim ang kulay ng isda, kaya ibig sabihin ay hindi iyon tunay na fatty tuna na ikinapiko naman ni Onizuka, at saka dinala ang 5 sa isang restaurant at umorder ng tunay na fatty tuna. Habang kumakain ang mga ito ay napalunok na lang ng laway si Onizuka. Nang maubos iyon ay umorder uli si Urumi ng isang serving, nang biglang umorder naman ng 5 servings si Onizuka at kinain niya iyon, at napatulala na lang sa kanya ang 5 dahil malamang ay higit 100,000 yen ang bill ng guro. Nagpadagdag din ito ng 5 servings ng abalone at sea urchin at 1 platter ng sashimi. Kinain niya ang mga iyon at muli pang nag-order ng iba't ibang seafoods, kaya wala nang masabi pa ang 5. Maya-maya pa ay tumakbo sila palabas ng restaurant habang hinahabol sila ng may-ari nito dahil hindi sila nagbayad. Habang tumatakbo ay sinabi ni Onizuka sa 5 na kukuha lang siya ng pera at pinababalik ang mga ito sa restaurant, pero wala ang mga itong tiwala sa kanya na babalik pa siya. Tinanong siya ni Urumi kung bakit niya iyon ginawa, pero sinabi ni Kakuchi na wala namang sapat na pera si Onizuka para makakain sa mamahaling restaurant. Habang tumatakbo ay humakbang ng malaki si Onizuka dahilan para mabangga siya ng paparating na sasakyan. Tumilapon siya sa daan, pero nang bumaba ang driver ng sasakyan ay sinabi nito na hindi niya iyon kasalanan, kaya pilit na tumayo si Onizuka at tinanong kung wala ba itong balak tumawag ng ambulansya at kung wala ba itong awa sa nabangga niya.
Humingi ito ng patawad pero hiningian siya ni Onizuka ng kabayaran, pambayad sa ospital at consolation fee na nagkakahalaga ng 5 million yen, pati na rin ang pambayad sa restaurant. Agad niyang iniutos sa lalaki na kuhanin na ang pera nang biglang lumabas mula sa sasakyan ng isang babae at sinabing nememeke lang si Onizuka para sa insurance money. Galit siyang nilinggan nito at sinabing hindi siya nememeke nang bigla siya nitong mamukhaan na ang slow na si Tomoko. Niyakap ni Tomoko si Orumi at nagkamustahan ang dalawa. Bumalik sila sa kinain ng restaurant at doon nalaman ni Onizuka na magkaklase pala nung elementary sina Orumi at Tomoko kaya ganun na lang sila kalapit sa isa't isa pero mukha lang naman pet si Tomoko para kay Orumi. Mukhang hindi pa rin nabubusog si Onizuka dahil panay ang pag-order nito kahit duguan ang mukha niya kaya umabot na ng lampas 200,000 ang bill na pinabayaran ni Onizuka sa driver na nakabangga sa kanya. Nagulat ito at sinabing hindi niya iyon kayang mabayaran kaya umakting si Onizuka na sumasakit ang ulo niya kaya pumayag na ang driver na siya na ang magbabayad. At dahil may magazine interview pa si Tomoko ay niyaya na niya itong umalis. Doon ay nalaman nila na sikat na pala si Tomoko at may section ito sa magazine na may pamagat na Together with My Teacher pero sinabi ni Onizuka na siya ang teacher ni Tomoko pero bakit hindi niya iyon alam. Babae pala ang guro na tinutukoy ng driver na si Miss Fujimori na teacher ni na Tomoko noong grade 5. Nang ipakita ni Tomoko ang litrato ng guro ay agad niyang tinanong kung may asawa na ba ito at kung ilang taon na. Maya-maya pa ay tinanong ni Orumi kay Tomoko kung maaari ba siyang sumama kaya sumama na rin si Onizuka para makilala ang guro na ikinagulat ng driver. Nang makarating sa lugar ay nakapulot si Orumi ng lighter at dumating na si Miss Fujimori na agad na sinalubong ni Tomoko. Habang nagpapakilala naman ang taga-monthly magazine na si Shashan ay sumingit si Onizuka at ipinakilala ang sarili kay Miss Fujimori bilang homeroom teacher ni Tomoko at kaagad na inalok na magpalitan ng contact number nila. Ipinaalam naman ni Tomoko na naroon din si Orumi. Habang binabati ni Orumi ang guro ay mapapansin ang takot nito sa dalaga at sinabing humihingi siya ng tawad sa nangyari noon habang hawak ni Orumi ang napulot na lighter at bote at nagsalita sa lengwaheng French. At pagkatapos ay inihagis ni Orumi sa guro ang bateng may apoy at agad sumigaw si Kakuchi na itapon ang bote pero huli na ang lahat. Nagkaroon ng apoy ang katawan ni Miss Fujimori kaya agad na nagpakuha ng tubig si Onizuka. Pinagsabihan niya si Orumi pero sinabi nito na alamin nila kay Miss Fujimori kung anong nangyari, iyon ay kung magsasalita ito. Kaya sinabi na lang ni Orumi kay Onizuka na kung type niya ang guro ay maaari niyang gawin kahit anong gusto niya dahil hindi naman daw tatanggi si Miss Fujimori at inutusan niya si Onizuka na parang genie kaya sinampal siya nito at sinabing tama na. Umalis si Orumi pero sinabi ni Onizuka na humingi muna siya ng tawad sa guro ngunit pinigilan siya ni Miss Fujimori at sinabing kasalanan niya iyon. Nagtanong si Kakuchi kung ano ba ang nangyari noon pero hindi iyon sinagot ng guro at sinabi lang nakagawa siya ng bagay na walang kapatawaran bilang guro at bilang tao. Naiyak na lang si Tomoko at sinabing ganoong-ganoon si Orumi noon nang sumabog ang kanilang eskwelahan, kaya naisip ni Onizuka na baka pasabugin na naman ni Orumi ang klase ngayon kaya agad na tumakbo si Onizuka upang sundan si Orumi kaya sumunod na rin si Nakunyo. Nang makarating ito sa eskwelahan ay nakasalubong nito si Fuyutsuki na nagtataka kung anong nangyayari sa kanya dahil nagbibilang siya. At nang sambitin niya ang pinakahuling numero ay sumabog ang eskwelahan bago pa nakarating doon si Onizuka. Hindi makapaniwala si Nakunyo na ginawa iyon ni Orumi. Bilang guro naman ni Orumi ay ipinangako ni Onizuka na itutuwid niya ang baluktot na pag-uugali ng estudyante. Dahil sa naganap na pagsabog sa eskwelahan ay pinuntahan iyon ng pulisya pero pinagtatakpan pa rin ni Mr. Uchiyamada si Orumi. Mabuti na lang at walang estudyanteng nasaktan pero dahil sa nangyari ay hindi sila makakapagklase pansamantala. Nanatili namang palaisipan kay Onizuka kung ano ang nangyari sa pagitan ni Miss Fujimori at Orumi noon. Kinabukasan ay nagtungo sina Tomoko sa bahay ni Miss Fujimori at kasama nito sina Onizuka. Nang patuloyin sila nito ay napansin ni Onizuka ang kabinet kaya agad na inutusan si Tomoko na tulungan si Miss Fujimori para lang mabuksan niya ang kabinet na iniisip niyang naglalaman ng mga underwear. Nanlaki ang mata ni Kunyo sa kanya dahil guro pa man din siya pero sa huli ay sabay-sabay nilang sinilip kung ano ang laman ng kabinet pero mga libro lang pala iyon ang subject na math. Nang biglang dumating si na Miss Fujimori at nakita nito na pinapakialaman ni Onizuka ang gamit niya. Sinabi niyang binili niya ang mga librong iyon noon para kay Orumi dahil palagi iyong pumupunta sa kanya para mag-aral 4 na taon na ang nakalipas. Doon siya tinanong ni Onizuka kung anong nangyari kay Orumi. Ikinwento ni Miss Fujimori na noong bagong graduate pa lang siya ng college ay siya ang naging homeroom teacher ni Orumi. Nalaman niya noon sa principal na katakataka si Orumi at palagi itong perpekto sa bawat pagsusulit pero ni minsan ay hindi ito nagpakita ng emosyong masaya.
Isang araw ay nilapitan niya ito at tinanong kung hindi ba ito masaya sa klase at saka ito niyaya na pumunta sa kanyang bahay upang turuan sa mga asignatura. Iyon ang simula ng palaging pagpunta ni Orumi sa bahay niya. Naging masigla at masayahin ito pero isang araw, nagulat siya at na-realize na napakahusay nito at hindi niya kayang sabihin na hindi niya alam ang tanong ng isang estudyante, kaya nag-aral siyang mabuti para masagot ang lahat ng katanungan ni Orumi. Pero hindi siya kasing talino ni Orumi kaya sinukuan niya ito. Tuwing naririnig o nakikita niya si Orumi ay nararamdaman niyang sinisisi siya sa kanyang kahinaan. Kaya dumating ang araw na nasabihan niya ito na manahimik na hanggang sa may nais itong sabihin sa kanya tungkol sa sikreto nito pero hindi niya ito pinakinggan at doon nagsimulang pasabugan nito ang eskwelahan. Isinisi ni Miss Fujimori sa sarili ang nangyari. Sinabi ni Onizuka na tao rin ang mga guro ay nakakagawa rin ng kamalian pero kung hindi niya kayang mag-move on ay makukulong na ang siya sa sitwasyon. Sinabi ni Onizuka na kahit anong mangyari ay pilitin si Orumi na umattend ng klase niya bukas dahil balak niya itong turuan ng aral. Sa faculty room ay nakita ng mga guro ang motorcycle gang sa labas ng eskwelahan. Inutusan ni Mr. Uchiyamada si Fukuroda na bumaba upang kausapin ang gang pero natakot ito. Pinamumunuan pala ni Onizuka ang gang at tinawag nito si Orumi na lumabas doon. Nang nasa harap niya na si Orumi ay sinabi niyang sumama ito at dadalhin niya ito sa special class. Habang nagtatalo sina Fukuroda at Mr. Uchiyamada ay umalis na ang grupo. Binalak naman silang sundan ni Nakunyo. Nilinlang nila si Mr. Uchiyamada na aatakihin ni Onizuka ang kanyang sasakyan kaya dali-dali itong bumaba at nang matakid ito ay doon nila kinuha ang susi ng sasakyan upang makasunod kina Onizuka. Samantala, habang sakay sa motorsiklo ay kinaladkad ni Onizuka ang manekin ni Orumi upang takutin ito pero wala pa rin naman itong pakialam at hindi natatakot. Ikinwento nito ang tungkol sa masalimuot niyang buhay kaya naman naintindihan ni Onizuka na hindi ito takot mamatay pero natakot si Orumi nang iwanan siya ni Miss Fujimori. Hindi man niya aminin ay alam ni Onizuka na iyon ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ni Orumi pagkat gusto ni Orumi na maging kapalit na magulang si Miss Fujimori. Kaya ngayon ay ipapaunawan niya dito na isa lang siyang estudyante. Samantala, kabadong nagmamaneho si Fuyutsuki ng sasakyan dahil hindi naman siya masyadong marunong mag-drive nang biglang huminto ang sasakyan. Nakita nila ang motorcycle gang sa itaas at doon ay balak tawid din ni Onizuka ang putol na daan para subukan kung wala talagang kinatatakutan si Orumi. Kinalag niya ang pagkakatali ng estudyante at pinihit ang silinyador pero hindi nila naabot ang kaputol na daan kaya nahulog sila. Habang sumisigaw ay pumasok sa isip ni Orumi ang mga panahon na magkasama sila ni Miss Fujimori at saka himingi ng tulong kay Onizuka pero nakatali pala sila at pinagtulong-tulungan silang hilahin pataas ng grupo. Doon sinabi ni Onizuka na duwag si Orumi. Duwag itong mabuhay. Habang nakatulala dahil sa nangyari ay hindi nila napansin na umatras na pala sa palusong na daan ang sasakyan ni Mr. Uchiyamada at hindi na nila iyon napigilan. Sa ngayon kahit papaano ay gumana na ang loob ni Orumi. Tinanong siya ni Onizuka kung nais niyang bumalik sa dating siya. Alam ni Onizuka na gusto ni Orumi na linisin ang sarili para masabi kay Miss Fujimori ang totoo pero itinanggi iyon ng estudyante. Sa huli ay pinangaralan siya ni Onizuka na sa halip na magkulong sa nakaraan ay tamasahin na lang ang bawat sandali at huwag na maging malungkot bagkos ay maging masaya. At dahil doon na nagtatapos ang special class ay wala na siyang iba pang nasabi sa guro kundi ang turuan siya nito na magmotor. Samantala, pinagmasda na lang nina Fuyutsuki ang durog na sasakyan ng vice principal nang biglang makita nila si Orumi na tuwang-tuwa na nakaladkad ng motorsiklo si Onizuka. Nang sumunod na araw, masayang naglalaro sa labas ng eskwelahan sina Onizuka at estudyante nito. Habang tinitingnan sila ni Kuji, biglang dumating ang mga kamag-aral niya at tinukso siyang alam nila na may gusto siya kay Kunyo pero itinanggi niya iyon. Kahit ang totoo ay may gusto naman nga talaga siya sa binata. Habang nasa locker room ay binibiro ni Kunyo ang mga kaibigan na nais na niyang magka-girlfriend nang biglang may lumabas na sulat mula sa kanyang locker. Pinulot yun ng kaibigan niya at sinabing isa iyong love letter kaya agad iyong binawi ni Kunyo pero bago pa niya yun mahawakan ay binabasa na kagad iyon ni Onizuka na ikinagalit nito kaya sinipa niya ang guro. Initial na letter F lang ang nakalagay sa sulat kaya hindi nila alam kung kanino galing kaya agad silang nag-isip ng may initial na letter F sa pangalan pero alam nilang may mga boyfriend ang mga iyon. Hanggang sa nabanggit nila si Akane Fujita, ang isa sa tatlong pinaka-cute na babae na ikinatuwa naman ni Kunyo. Agad na pinuntahan ni Kunyo ang naglalaro ng tennis na si Akane sa pag-aakalang iyon ang may gusto sa kanya. Nang biglang dumating ang mga kaibigan niya at tinukso siya. Pero mas nagulat siya nang si Onizuka na ang nagpakita.
Sinabi ni Onizuka na hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang estudyante kaya agad itong gumamit ng megaphone at sinabi kay Akane na kahit isang immoral si Kunio ay nais niya itong ipakilala sa kanya. Sa galit ni Kunio ay inagaw niya ang megaphone at itinutok sa tenga ni Onizuka at sinabing kung wala itong magawa ay manahimik na lang at hindi na siya magtataka kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kasintahan ang guro. Nagalit si Onizuka sa sinabi ni Kunio kaya muli nitong sinabi kay Akane na walang magandang mangyayari kung makikipag-date siya kay Kunio. At sinabi kay Kunio na bata pa siya para magkaroon ng kasintahan. Ngunit walang alam si Akane sa nangyayari kaya habang naglalakad ay sinabi ni Kunio na hindi siguro si Akane ang nagbigay ng love letter sa kanya. Nang biglang tawagin siya ng sobrang tangkad na si Kuji na mula sa class 2 at itinanong kung nabasa na ba niya ang sulat. Iniisip ng kaibigan ni Kunio na ito si F pero sinabi ni Kuji na hindi iyon galing sa kanya at tumutulong lang siya. Tinanong ni Kuji si Kunio kung ano ang masasabi nito sa sulat dahil aniya ay naghihintay ng sagot ang nagpadala niyon. Nais munang malaman ni Kunio kung sino si F pero hindi iyon sinabi ni Kuji at saka umalis at sinabing tatanungin na lang niya ulit si Kunio sa ibang araw. Si Kuji ay player ng basketball sa eskwelahan at maraming ibang school ang nagmamanman sa kanya dahil sa galing at tangkad nito pero tinanggihan niya ang mga iyon. Habang nanonood ng laro ay naisip ng kaibigan ni Kunio na ang apelyido ni Kuji ay nagsisimula sa F na Fujiyoshi. Naalala rin ng mga ito nung unang araw nila sa eskwelahan ay tinutukso ng mga lalaki si Kuji dahil sa height nito, at noon ay dumating si Kunio at ipinagtanggol si Kuji, at simula noon ay nakakarinig na sila ng sabi-sabi na may gusto ang dalaga kay Kunio, kaya hindi malabo na kay Kuji talaga galing ang sulat. Pero 2 taon na ang nakaraan mula nang mapabalita na may gusto ito sa binata. Patuloy na naging palaisipan kay Kunio kung sino si F nang bigla siyang lapitan ng imahe ni Akane na si Onizuka pala. Piniro siya nito kung nakikipag-date na ba siya pero ikinagalit niya lang iyon. Habang nasa rooftop ay pinuntahan ni Kuji si Kunio at tinanong kung ano ang sagot nito pero sinabi ni Kunio na hindi niya maibibigay ang sagot niya hanggat hindi niya nalalaman kung sino si F pero sinabi ni Kuji na iyon ay dahil masasaktan ito kung marireject lang ni Kunio at kung malaman na may iba siyang gusto. Doon sinabi ni Kunio na na-appreciate niya kung sino man si F pero may iba na siyang gusto at iyon ay si Akane. Nalungkot si Kuji pero ipinakita niya kay Kunio na masaya siya para sa dalawa dahil gusto nila ang isa't isa. Nagtaka si Kunio at kinutuba na baka si Akane nga si F kaya sinabi niya kay Kuji na nais niya iyong makausap at hiniling ang pabor na sabihin ni Kuji kay Akane na magkita sila sa boat launch sa Inugashira mamayang alas 4 at pumayag naman ito. Nang makita ni Kuji si Akane ay agad niyang sinabi dito ang sinabi ni Kunio, nang biglang tumawag kay Akane ang ex-boyfriend nitong si Hyde na may ibang girlfriend pala habang nagdi-date sila ni Akane. Nang hapon habang naglalakad si Kunio ay nakita niya si Akane na pinipilit sumama ni Hyde kaya agad niya itong pinuntahan. Pinalaan naman ni Akane si Kunio na boxer si Hyde noong high school pero sinabi ni Kunio na wala siyang pakialam at sinuntok si Hyde pero hindi niya iyon tinamaan kaya gumanti ito sa kanya. Pero nang sabihin ni Hyde na hindi naman siya nakikipaghiwalay kay Akane at wala naman siyang ibang babae ay agad siyang niyakap ng dalaga. Dumating si Kuji at tinanong kung anong nangyari kay Kunio, doon sinabi ni Akane na kahit anong mangyari ay mahal niya pa rin si Hyde at saka umalis ang dalawa. Natawa na lang si Kunio sa pag-aakalang gusto rin siya ni Akane. Gayunpaman ay labis siyang nasaktan. Nang biglang tumakbo siya papunta sa lawa pero buti na lang at napigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Inakala ng mga ito na magpapakamatay ang kaibigan pero ang totoo ay nakita nito si Onizuka at ang kanyang ina na namamangka sa lawa. Sa sobrang galit ay tinalo ni Kunio ang lawa kaya napatingin sa kanya si Julia. Pero nang nilapitan nila ito para iligtas ay nabangga lang ito ng bangka. Habang kinukumpronte ni Kunio ang guro ay nakangiti lang ito na parang ewan. Patuloy ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa piningot na ni Julia ang tenga ng anak at sinabing ihatid nito si Kuji. Habang tumatakbo ay pumasok sa isip ni Kunio kung paano naging mabuti sa kanya si Kuji at ang palaging pag-aalala nito sa kanya. Nakarating siya sa highway at doon ay nakita niya si Kuji na sakay na ng paalis na bus. Nakita siya nito at nang umender na ang sinasakyan ng dalaga ay hinabol niya iyon hanggang sa natisod siya at nagpagulong-gulong. Nang sumunod na araw, matapos makapagklase ni Fuyutsuki ay isa-isang lumapit sa kanya ang mga estudyanteng lalaki at pilit siyang pinapapayag na pumunta sa bahay ng guro. Habang nag-aayos ng test paper ay nabalitaan ng kapwa niya guro ang pagpupumilit ng mga estudyanteng lalaki na mag-aral sa bahay niya. Nang biglang magsalita ng kanyang mga problema si Hiroshi kaya pinayuhan siya ni Fuyutsuki pero sinabi ng ibang guro na nakakapagpayo lang siya dahil masaya ang buhay niya.
Doon ay pinayuhan din ni Mr. Senomaro si Puyutsuki na mag-ingat sa mga estudyante dahil hindi niya alam ang maaaring gawin ng mga ito, at maaaring mangyari na ma-inlove ang isang guro sa kanyang estudyante. Nang marinig iyon ng tila lasing na si Onizuka ay agad nitong tinanong kung sinong pumuporma kay Puyutsuki. Pinagbintangan pa niya ang ibang kapwa guro. Bigla namang lumitaw sa likod ni Puyutsuki ang vice principal at sinabing hindi malabong mangyari ang sinabi ni Senomaro kung mabilis magpapadala si Puyutsuki sa mga lalaki, at kapag nangyari iyon ay mapaparusahan siya. Giit ni Puyutsuki na hindi naman siya nagpapadala sa kanyang mga estudyante, kaya sinabi ni Mr. Uchiyamada na mabuti kung ganun at dapat din niyang mag-ingat sa parang ewa na guro. Nagulat si Onizuka sa narinig at hinawakan si Mr. Uchiyamada sa ulo, inalis niya ang inakalang sinulid sa noo nito pero nag-iisang buhok pala iyon ng matanda. Nauwi na naman sa pagtatalo ang dalawa kaya lumipat ng pwesto si Puyutsuki at habang inaayos niya ang test paper ay may nakaipit na matalas na bagay doon at nahiwa ang daliri niya. Nang makauwi ay agad niya iyong nilagyan ng band-aid. Kinabukasan habang nasa restroom si Puyutsuki ay biglang may narinig siyang ingay doon at nang palabas na siya ay hindi niya mabuksan ang pinto. Narinig niya ang boses ng babae na sinasabing huwag siyang magpadala sa mga lalaki, dagdag pa ng mga ito na ayaw sa kanya ng mga babae. Huli niyang itinanggi ang paratang at sinabing maaari silang mag-usap kung may problema ang mga ito sa kanya pero sa halip ay sinabihan siya ng mga ito na tumigil na sa pagtuturo at binuhusan pa siya ng mga ito ng isang timbang tubig. Ngayon ay naintindihan niya na kung bakit nawala noon ang kapares ng sapatos niya at ang pagkadurog ng mga chok niya. Ikinwento niya iyon kay Onizuka at sinabi nitong dapat niya ang mga itong turuan ng leksyon pero hindi niya kaya ang ginagawa ni Onizuka. Bago umalis ay sinabi ni Onizuka na i-enjoy na lang niya ang pagtuturo dahil kung magpapa-apekto siya ay may stress lang siya pero kung talagang hindi niya kaya ang mga estudyante ay umalis na lang siya sa pagtuturo. Kinabukasan ay naisip ni Puyutsuki na tama ang sinabi ni Onizuka kaya naman sinabi niyang gagawin niya ang makakaya niya tulad ni Onizuka. Nang papasok na siya sa classroom ay nakita niya na binubura ng mga lalaki ang isinulat na masasakit na salita ng mga babaeng estudyante gamit ang crayon kaya nahirapan silang alisin ito, sinabi rin ng mga iyon na hindi sila a-attend ng klase hanggat siya ang guro. Natigilan na lang si Puyutsuki sa kanyang nalaman. Sa faculty ay napasigaw si Onizuka nang malaman na nawawala si Puyutsuki, kaya kahit bawal ay agad nitong pinuntahan ang bahay ng guro at pinasok iyon kasama si Nakunyo. Habang nag-iisip ng posibleng nangyari kay Puyutsuki ay ikiniskis na naman nito ang katawan sa kama ng guro at pinakialaman na naman ang kabinet ng mga panty. Sinisi pa niya ang sarili dahil sinabi niya kay Puyutsuki na tumigil na lang sa pagtuturo. Nang biglang makita ni Kakuchi ang sulat sa lamesa ng guro na galing sa empleyado ng bed and breakfast sa Hakuba, kaya naman napagdesisyonan ni Onizuka na pumunta dito. Sa harap ng lumang gusali ay naalala ni Puyutsuki ang panahong kasama niya ang mga bata. Samantala, nakarating na sila sa Hakuba at habang papalayo ay napansin ni Tomoko na hindi na nila kasama si Onizuka na bumili pala ng sigarilyo kaya agad niyang hinabol ang sasakyan pero malayo na ito. Pinasok ni Puyutsuki ang lumang gusali at sa isang silid ay nakita niya si Hitomi, ang nagpapadala ng sulat sa kanya. Matagal silang hindi nagkita pero tumakbo lang ito palayo kay Puyutsuki dahil ayaw nito sa mga guro. Nang biglang dumating ang sinasakyang taxi ni Tomoko na hinahabol pa rin pala ni Onizuka. Nang makita niya si Puyutsuki ay agad niya itong sinunggaban at umiyak pero dahil hindi siya tumitigil ay binagsakan siya ni Kunyo ng hollow block at saka panatauhan. Humingi ng paumanhin si Puyutsuki dahil pinag-alala niya ang mga ito at sinabing wala naman siyang balak na magpakamatay. Habang nasa labas si Nakunyo ay nilapitan sila ng isang lalaki at inalok na doon na magpalipas ng gabi. Maya-maya pa habang nakahiga sa damuhan ay nalaman ni Onizuka na ang lugar na iyon ang nakapagbigay ng desisyon kay Puyutsuki para maging guro. Nagtatrabaho siya sa B&B tuwing bakasyon niya noong college at doon niya nakilala si Hitomi. Nang tanungin ni Onizuka kung iyon ba ang anak ng may-ari ng B&B ay nagulat si Puyutsuki kung paano niya nalaman, doon siya humingi ng tawad dahil sa panghihimasok nila sa bahay ng guro pero naintindihan naman siya ni Puyutsuki at pinasalamatan pa nga. Ipinagpatuloy nito ang kwento nung panahong isinama siya ni Hitomi sa kanilang school, doon niya nakita ang pagmamahal ng lahat sa guro na si Miss Segara kaya mula noon ay pinangarap niya ng maging guro. Pero ngayong hindi umaten sa klase ang mga babae ay hindi niya alam kung anong gagawin kaya naisip niyang pumunta sa lugar na iyon dahil kahit intindihin niya ang mga ito ay hindi niya pa rin alam ang kanyang gagawin. Inakala niyang magiging ayos siya kapag nakita niya si Hitomi pero sa tingin niya ay parang may mali dahil sinabi ni Hitomi na ayaw niyang makipag-usap sa guro at hindi alam ni Puyutsuki kung anong dahilan kaya agad na sinabi ni Onizuka na kakausapin niya ito. Agad niya iyong hinanap at nang makita niya ito ay nagpakilala siya bilang pinakadakilang guro sa Japan.
Sinubukan siyang pigilan ni Fuyutsuki at agad silang pinaalis ni Hitomi pero sa halip na umalis ay tinanong siya ni Onizuka kung bakit ayaw niya sa mga guro. Sinagot iyon ni Hitomi at sinabing dahil iniwan sila ni Miss Segare dahil sa pagkakaroon nito ng relasyon sa kapwa guro kahit si Fuyutsuki ay nagulat sa narinig. Ginawa ni Miss Segare ang bagay na hindi niya dapat gawin bilang guro at dahil ipinaglaban nito ang kanilang pagmamahalan ay natanggal siya sa eskwelahan. Sina Hitomi ang huli nitong naging estudyante bago nagsara ang eskwelahan na ngayon ay sisirain na dahil gagamitin ito sa isang gagawing aksyon na pelikula. Sinabi ni Onizuka na tao rin ang mga guro at may karapatan ding magmahal kaya dapat iniintindi ni Hitomi ang nararamdaman ng guro. Pero nagalit lang ito at sinabing paano naman ang asawa, anak at ang nararamdaman nila. Dagdag pa ni Hitomi na makasarili iyon at iyon ang dahilan kung bakit galit siya sa mga guro. Habang papasok sa eskwelahan ang vice principal na si Mr. Uchiyamada ay maraming bagay ang sumisilip sa isip niya tulad ng mga problema kaya pinagtinginan siya ng mga dumadaang estudyante. Nang marinig niya ang balita na may ginagawa na naman ang klase ni Onizuka ay nagmadali siyang tumakbo para tingnan kung ano iyon. Tumambad sa kanya ang pader na pininturahan ng imahe ng isang babae. Kinumpranta niya si Onizuka pero sabi nito ay utos naman daw ng chairwoman na pinturahan ng panibago ang pader. Galit na sinabi ni Mr. Uchiyamada na yung disenteng pintura sana at hindi graffiti pero sinabi ni Onizuka na hindi yung graffiti kundi art. Lalo lang nagalit si Mr. Uchiyamada dahil idinamay pa raw niya ang kanyang mga estudyante at ipinag-utos na palitan kaagad iyon nang biglang bumuho sa kanya ang kulay pulang pintura. Pinunasan naman iyon ni Onizuka habang natatawa. Agad na nagbanlo ang vice principal at nang matapos ay dalawang estudyanteng babae ang papasok sana sa shower room nang biglang makita nila ang walang saplot na si Mr. Uchiyamada kaya napasigaw ang dalawa at agad naman silang pinuntahan ng PE teacher na si Fukuroda. Saktong lumabas si Mr. Uchiyamada upang humingi ng tawad sa dalawa pero sinuntok siya ni Fukuroda. Habang sakay sa tren ay iniisip ni Mr. Uchiyamada na hindi naman niya alam na papasok ang dalawa sa shower room ng mga lalaki pero hindi niya alam ay pinag-uusapan na siya ng ibang sakay ng tren dahil sa kanyang itsura. Pauwi na siya dahil aniya ay sa bahay lang nila tahimik ang buhay niya kasama ang asawa at anak niya, naisip niyang dalhan ang mga ito ng sukiyaki na tiyak ikatutuwa ng kanyang mag-ina. Pero nang makarating siya sa kanila ay si Onizuka ang bumati sa kanya dahil inutusan pala ito ng chairwoman na dalhin sa kanya ang mga dokumento para sa meeting. Si Onizuka rin ang kumuha ng pasalubong niya sa kanyang mag-ina kaya niyaya siya ni Mrs. Uchiyamada na doon na maghapunan pero hindi sang-ayon si Mr. Uchiyamada. Gayunpaman ay pinilit pa rin ng Mrs. niya na doon na kumain si Onizuka. Habang kumakain ay tinanong siya ni Yoshiko tungkol sa show business na tulad ng kay Tomoko at humingi ng pabor na may kuha sila ng tiket para sa live show pero sinita siya ng ina at sinabing mag-aral lang siya. Maya-maya pa ay nagpakuha ng beer si Mr. Uchiyamada sa kanyang misis na inisip naman ni Onizuka na para sa kanya kaya napasigaw sa galit ang matanda. Sa pagkatuwa ni Raiko kay Onizuka ay sinabi nito sa anak na magpaturo ng takdang aralin sa guro pero agad iyong kinontra ng kanyang asawa. Balita kasi nito na nakakuha ng perfect score si Onizuka sa national exam. Sumang-ayon si Yoshiko sa ina kaya inimbitahan nito si Onizuka sa kanyang silid kaya napanganga na lang si Mr. Uchiyamada. Umakyat ito at pinakinggan ang pinag-uusapan ng dalawa hanggang sa inisip nitong may ibang ginagawa ang mga ito kaya agad niyang binuksan ang pinto pero aso lang pala iyon. Ikinwento niya iyon kay Tadashi na nag-iisip naman ng masama tungkol sa dalawa kaya sinabi ni Mr. Uchiyamada na hindi si Yoshiko ang problema pero sinabi ni Tadashi na huwag niyang pagkatiwalaan ng lubos ang kanyang anak. Nang biglang sumakit ang kanyang tiyan kaya umalis na siya at nagtungo sa ospital. Pinayuhan siya ng doktor na dapat alisin ang dahilan ng pagsakit ng kanyang tiyan, nang biglang may tumawag sa kanya na ikinagalit na naman ang matanda dahil nakita umano si Onizuka na may kaakbay na babaeng estudyante papunta sa hotel district ng Shibuya. Pero hindi nila masigurado kung si Onizuka ngayon dahil sa kadiliman ng gabi. Agad na ipinalam ni Mr. Uchiyamada sa chairwoman ang kanyang nabalitaan at nais na naman itong mapatalsik ang guro sa eskwelahan. Pero dahil wala silang ebidensya ay hindi sila pinaniwalaan ng chairwoman dahil ayon dito ay madali naman ang mambintang at isa iyong masamang gawain. May naisipakitang litrato si Senomaro na ikinatuwa naman ni Mr. Uchiyamada dahil meron na silang ebidensya pero nang ipakita iyon sa chairwoman ay isa lang pala yung hamster. Nagkamali lang pala nang naibigay na litrato kaya kinuha niya ang isa pa at habang ipinapakita iyon sa chairwoman ay nagulat si Mr. Uchiyamada dahil si Yoshiko ang kasama ni Onizuka. Habang namumula sa galit ay nagulat sina Fukuroda na may kasamang ang estudyante si Onizuka kaya sinabi ng chairwoman na magkakaroon sila ng emergency faculty meeting bukas ng umaga at doon sila magdedesisyon.
Sinubukang hanapin ni Mr. Uchiyamada ang dalawa pero inabot na siya ng ulan ay hindi niya pa ang mga ito nakikita. Maya-maya pa ay nakarating siya sa harap ng View House Tokyo at inisip na naroon ang dalawa kaya agad siyang pumasok dito pero costume party pala iyon. Nang marinig ng lalaki ang salitang unggoy mula kay Mr. Uchiyamada ay isinama niya ito sa likod at binihisan ng costume ng unggoy pero nagalit ito at nagtatakbo palabas upang hanapin ang anak. Narating niya ang Miyashita Park at doon ay na-corner siya ng mga awtoridad at hindi niya alam ang nangyayari hanggang sa polanan siya ng bala. Naging mala-action movie ang pangyayari sa pagharap niya sa mga awtoridad na nais siyang tugisin pero sa huli ay nahuli siya ng mga ito. Nagawa niyang makatakas at tumakbo palayo ngunit nang makarating siya sa harap ng hotel ay napansin niyang hubad pala siya kaya naisip niyang baka maging laman siya ng balita at palayasin siya ng kanyang mag-ina. Sa takot ay agad siyang nagtago pero sa pinagtaguan niya ay naroon pala si Onizuka kaya agad niyang tinanong kung nasaan ang anak niya. Nang masilayan ang anak na galing sa live show ay saka pa kumalma ang matanda. Mabuti na lang at bago lumingon ang anak niya ay tinakpan na siya ni Onizuka. Doon na realize ni Mr. Uchiyamada na dahil pala sa live show kaya nakitang magkasama ang dalawa. Habang nakatalikod si Yoshiko ay pinaeskipo na ni Onizuka ang matanda. Bago umalis ay binulungan pa siya ni Onizuka na huwag magpapahuli sa anak. Kinabukasan ay lumuhad at nagmakaawa si Mr. Uchiyamada sa harap ng chairwoman para kanselahin na ang emergency meeting dahil naisip niyang kailangan ng school si Onizuka dahil sa pagmamahal nito sa mga estudyante at lalo na sa pagiging guro at nais niyang pagkatiwalaan at paniwalaan na si Onizuka. Naintindihan siya ng chairwoman kaya kakanselahin na nito ang meeting at masaya ito dahil nakilala na ni Mr. Uchiyamada si Onizuka. Habang nakaluhod pa rin ay umaagos ang luha sa mga mata ng matanda at malungkot na naglakad palabas habang tumatakbo naman si Tomoko nang bigla itong matisod kaya muling nabuhusan ng pintura si Mr. Uchiyamada kaya agad na humingi ng tawad ang mga ito. Nang sumunod na araw, nagulat si Onizuka sa tinitingnang larawan ni Nakunyo sa isang magazine at saka siya tinukso ng mga ito sa nangyari sa kanilang dalawa ni Puyutsuki kahapon pero hindi niya iyon sinagot nang biglang dumating ang isang sexing babae kaya napabuga si Onizuka sa kanyang iniinom. Tinanong ng babae kung saan ang faculty room at kung guro ba doon si Onizuka. Nagpakilala ito bilang Naokodena at magtatrabaho siya sa klinik ng eskwelahan simula ngayon. Nang umalis si Nao ay halos lumapat ang mga mukha nila sa lupa habang sinisilap ang maikling palda nito at naiyak na lang sa tuwa si Onizuka dahil naging guro siya doon. Ipinakilala na ni Mr. Uchiyamada si Nao sa lahat ng nasa faculty, nang batiin sila ni Nao ay napatulala na lang ang mga ito at bigla nitong hinanap si Onizuka pero pinayuhan siya ni Mr. Uchiyamada na makakabuti kung lalayo si Nao kay Onizuka na isang libag sa kanilang eskwelahan. Pinunari nito ang kasuotan ni Nao dahil ayon sa kanya ay masyadong sexing suot iyon sa loob ng school. Nagulat si Mr. Uchiyamada nang yakapin nito ang braso niya at sinabing bigyan pa siya ng magagandang advice pero nahiya siya dahil aniya ay baka bigyan iyon ng ibang kahulugan ng ibang guro. Habang naglalakad sina Fukuroda at Fuyutsuki ay nakita nila si Onizuka na bumababa sa hagdan sa halip na pumunta sa kanyang klase. Sinabi nito na masakit ang ulo niya, may constipation at diarrhea at saka nahihilo siya. Pero sinabi ni Fukuroda na hindi naman halata na may sakit siya kaya umakting na lang siya. Nang makarating sa klinik ay siniguro muna ni Onizuka na mabango siya, nang buksan niya ang pinto ay bumungad sa kanya ang mga estudyanteng lalaki na nakapila kay Nao at sinabi ni Kunyo na masakit ang tiyan nila, pero hindi naman naniwala si Onizuka dahil aniya ay palusot lang iyon ng mga ito para mapalapit kay Nao. Sinabi ni Nao na nabalitaan niyang kasali si Onizuka sa sikat na motorcycle gang sa Shonan kaya nagtaka si Onizuka kung bakit alam niya ang tungkol sa gang. Pero sa halip na pag-usapan iyon ay inalok na lang sila ni Nao na magkape. Lumabas si Nao at sinabi sa mga estudyante na bukas ang klinik kahit anong oras pero tatlong babae ang naiinis sa kanya dahil papansin daw siya sa mga lalaki. Lumapit ang isa sa mga ito at nang susunggaban na niya si Nao ay nakaiwas ito kaya muntik na siyang mahulog pero buti na lang at nahawakan ni Nao ang kamay niya kaya humingi siya ng paumanhin. Nang paalis na ang babae ay tinanong pa siya ni Nao kung anong brand ng makeup niya at ibinalita ang skincare product na nakasale umano pero dahil may pupuntahan pa ay sinabi ni Nao na bisitahin na lang siya sa klinik. Kinagabihan, habang pauwi na ay nabanggit ni Fuyutsuki ang tungkol sa masaya o manong nangyari kay Onizuka sa eskwelahan dahil sa bagong nurse sa kanilang klinik kaya niloko siya ng lasing na si Onizuka na nagseselos siya pero itinanggi niya iyon at saka umalis. Pinayuhan ni Ryuji ang kaibigan na kung mananatili siyang ganoon ay baka magalit na sa kanya si Fuyutsuki. Nang makalayo ay nakita ni Fuyutsuki si Nao na nagpapaalam sa isang matanda pero nabaling kay Onizuka ang atensyon niya at nakita ni Ryuji si Nao.
Kinabukasan ay pinuntahan ng mga estudyanteng babae si Nao upang tanungin tungkol sa produktong pampaganda na ibinigay niya. Pinuksan niya ang kurtina at ipinakita ang mga produktong ibinibenta niya at sinabing huwag nila iyong sasabihin sa ibang guro. Dumating naman si Nakunyo na dala ang mga kahon ng health food at diet tea. Nang palabas na ang tatlong Black Beauty ay napansin ni Nakunyo ang malaking pagbabago ng kulay ng mga ito, at bilang kapalit ng pagbubuhat ay binigyan sila ni Nao ng 30% discount sa inuming pampalaki ng muscles pero sinabi ng tatlo na wala silang pera dahil kabibili lang nila kay Nao ng Magic Turtle Charms na pampahalina naman sa mga babae kaya ginawa na lang iyon ni Nao na 50% kaya pumayag ang tatlo. Nakasalubong sila ni Fuyutsuki na may dalang tig-iisang kahon pero hindi nila sinabi kung ano iyon. Sa silid ni Onizuka ay ibinalita ni Fuyutsuki ang tungkol sa pagbebenta ni Nao ng kain na hinala sa mga estudyante, mapababae o lalaki ay bumibili kay Nao kaya naisip nito na iparating na iyon sa chairwoman pero naisip niyang baka kailangan ni Nao ng pera. Pero nagulat siya nang makita ang gabundok na kahon sa likod ni Onizuka na bumibili rin pala kay Nao at inalok na rin siya nito na bumili pero ayaw niya. Personal na niyang pinuntahan si Nao pero sinabi nito na masaya ang mga estudyante dahil nabibili nila yun ng mura at wala namang nagre-reklamo sa kanila kaya ayon kay Nao ay kung gusto niya iyong ipaalam sa chairwoman ay ayos lang. Sa kanya ito tinanong kung ganun ba nito kakailangan ng pera para pagkakitaan ang mga estudyante at magtrabaho sa nightclub. Doon inamin ni Nao na hindi siya masyadong kumikita sa trabahong iyon dahil kapag hindi sila nakakolekta ng pera sa customer ay sila ang kailangang magbayad gamit ang sarili nilang pera, ang malala pa ay kapag wala silang pera kaya kapag nakaklose niya ang mga CEO ay makakakuha siya ng impormasyon na mapagkakakitaan niya. Kaya hindi lang siya kumikita ng maliit mula sa mga estudyante. Dagdag pa ni Nao na sa panahon ngayon ay mas mapepera pa ang ibang bata kesa sa mga matatanda pero sinabi ni Fuyutsuki na kahit ano pang dahilan ay huwag niyang pagkakitaan ang mga estudyante pero hinamon lang siya nito ng pustahan. Sinabi ni Nao na tutulungan niyang malagay si Nakunyo sa top 50 sa pagkuha ng trial exam pero sinabi ni Onizuka na nurse si Nao at hindi yung nag-aral para magturo. Nagkakahalaga ng 100,000 yen ang pusta na ikinagulat ni Onizuka pero tinanggihan iyon ni Fuyutsuki kaya nang hinayang si Onizuka dahil magkakapera na sana siya nang walang kahirap-hirap dahil alam ni Onizuka na hindi makakasali si Nakunyo sa top 50 kahit pa magkahimala kaya ayon kay Onizuka ay siya ang tataya para kay Fuyutsuki. Kinausap na ni Nao si Nakunyo at ipinangakong sasama sa kanila kapag nakapasok sila sa top 50 at inilapat pa ang kamay ng mga ito sa lato-lato niya. Sa classroom, natulog lang si Onizuka at hindi nagklase kaya maingay ang lahat nang biglang sumigaw si Kunyo dahil ayon dito ay hindi siya makapag-aral ng maayos. Samantala, habang nasa restaurant ay iniisip ni Ryuji kung saan niya nakita noon si Nao. Nagulat naman si Onizuka nang malaman na nagtatrabaho iyon sa nightclub. Tumating na ang araw ng exam at ibinalita ni Fuyutsuki kay Onizuka ang resulta at hindi nakapasok ang tatlo sa top 50 kaya nanalo sila ng 100,000 pero natuwa naman si Fuyutsuki dahil nakakuha ng mataas na score ang tatlo na hindi nila nakukuha noon. Tinanong niya ang tatlo kung paano sila tinuruan ni Nao, ayon kay Onizuka ay nandaya ang mga ito pero giit ni Kunyo na nag-aral talaga sila sa tulong ni Kakuchi bagay na hindi pinaniwalaan ni Onizuka kaya sinabi ni Kunyo ang sinabi ni Nao na ikinagulat ng dalawang guro. Hindi na nakapagtimpi si Fuyutsuki at sinugod si Nao, oo nga at mataas ang naging score ni Nakunyo pero mali naman ang paraan na ginawa ni Nao. Sinabi ni Nao na ganoon naman talaga ang mga lalaki, mabilis mauto kapag may sexing babae pero nagalit si Fuyutsuki at sinabing huwag ikumpara ang mga estudyante sa mga customer niya pero tinawanan lang siya nito. Bago umalis ang nurse ay naalala nito ang pusta kay Onizuka pero itinanong niya kung totoo bang sasama si Nao Kinakunyo kung nakapasok nga ang mga ito sa top 50 pero tinawanan lang siya nito kaya nagalit si Onizuka dahil niloko nito ang mga estudyante. Ibinalik niya ang pera ni Nao at hinamon muli ng pustahan na kapag nakapasok si Nakunyo sa top 50 ay makakasama nga nila si Nao at sa pagkakataong ito ay seryoso na sila. Inampas lang siya ni Nao at sinabing nagkamali siya ng pagkakilala sa mga ito. Nang makaalis si Nao ay nang hinayang na lang si Onizuka sa 100,000. Nang makauwi si Onizuka ay tinawagan siya ni Ryuji at sinabing naalala niya noong nasa kalagitnaan sila ng turf war sa Shonan ay binisita niya ang kaibigang si Yokohama, isang street racer at doon niya nakita ang Reina ng Hakousuka na nirerespeto ng lahat ng street racer at iyon ay si Nao Kodena. Nabalitaan ni Ryuji na natalo si Nao sa karera ng hindi kilalang racer at nagkaroon ng aksidente kaya tumiwalag ito sa grupo at hanggang ngayon ay palaisipan para sa mga tao ang pagkawala niya. Kinabukasan, may kausap sa telepono si Nao at sinabing na i-deposit niya na ang 30 million yen na ipinangako sa kanya. Kaya tinanong nito ang kausap kung matutuloy na ba ang operasyon para masabi niya sa kuya niya ang tungkol doon.
Hindi niya alam ay naroon sa silid si Onizuka. Sa Kichijoji Station, naroon si Mr. Uchiyamada na may biniling Miracle Scope, isang advanced technology na gawa ng NASA upang magsaliksik sa mga planeta. Inisip ng matanda na kapag ginamit niya iyon ay makikita niya ang hubad na figura ni Nao. Una na niya iyong sinubukan sa isang babae doon, tiningnan niya ang dibdib pero hindi niya makita kung anong nasa loob ng kasuotan ng babae kaya aniya ay nasayang lang ang 200,000 yen niya at sa galit ay napasubsob siya kaya pinagtinginan siya ng mga tao. Sinubukan niyang mag-refund pero hindi pumayag ang tindera na sinaw pala, sinabi nito na balak pala iyong gamitin ng matanda para makita ang underwear ng mga kababaihan na narinig naman ng iba. Itinanggi ito ni Mr. Uchiyamada at nang paalis na sinaw ay sinabi nito na nalaman niyang maraming problemang kinakaharap ang nurse. Ang paggamit nito sa mga estudyante at ang pagiging hostess nito sa gabi. Kaya sinabi ng matanda na isusumbong siya nito sa chairwoman pero hinayaan lang siya nito. Nagalit ng sobra si Mr. Uchiyamada at inihalin tulad siya kay Onizuka. Habang nasa second floor ay tinatanaw ni Onizuka ang mga estudyante gamit ang Miracle Scope nang biglang dumating si Fuyutsuki at nagkunwaring nagmamasid sa panahon. Dumating naman si Nakunyo at ibinalita kay Onizuka na nais patalsikan ng Vice Principal si Nao. Inayaan lang yun ni Onizuka dahil ayon dito ay ganun din naman ang ginagawa ng matanda sa kanya pero wala namang nangyayari. Nagtungo sila sa klinik at nalaman na aalis na ng kusa si Nao, gayunpaman ay nagkapera na naman siya. Sinubukan siyang pigilan ng mga kaibigan ni Kunyo pero sinabi ni Fuyutsuki na hindi na nga iyon mapipigilan dahil planado ni Nao ang lahat, ang pag-alis sa school kapag nagkapera na ito. Sumingit si Onizuka sa usapan at sinabing bigyan na lang nila ng magandang pamamaalam si Nao. Umalis na si Fuyutsuki pero sinundan siya ni Nakunyo at tinanong kung kasalanan ba nila ang pag-alis nito. Dagdag pa ni Kunyo na hindi lang naman sila basta tumatambay sa klinik, nakakakuha rin sila ng payo tungkol sa kanilang buhay at sa hinaharap. Naiintindihan ni Nakunyo ang pinagdadaanan ni Nao dahil kailangan nito ng pera para sa isang miyembro ng pamilya na nasugatan dahil sa aksidente. Sa Nerima Daiichi Motors, sinubukang makipagnegosasyon ni Ryuji sa may-ari nito pero hindi naging maganda ang resulta. Nang paalis na siya ay may lumapit sa kanya na nagpakilalang si Muto, dating pinuno ng Nerima Massacre Group, ipinaalala nito ang labanan sa Shonan. Naalala siya ni Ryuji at ipinakilala naman ni Muto ang kanyang partner na si Takashi Kadena, napaisip si Ryuji sa apelyidong Kadena. Nagpatuloy ang nagsasalitang si Muto nang biglang may nais itanong si Ryuji. Sa faculty, nagri-ring ang cellphone ni Onizuka pero wala iyon doon kaya si Fuyutsuki ang sumagot nito. Si Ryuji pala iyon at ibinalita ang tungkol sa kapatid ni Nao. Sa training field ay pinalo ni Fukuroda ang puwet ng isang estudyante at saka inamoy ang kamay nang biglang may lumipad na rocket at tumama yun sa kanyang muka. Kagagawan pala iyon ni Nao Onizuka. Agad na bumangon si Fukuroda para saguudin si Onizuka pero pinaulanan siya ng mas marami pang rocket na tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan niya na nagpasaya kay Nao. Nilapitan sila ni Fuyutsuki at humingi ng tawad kay Nao pero niyaya lang siya nito sa kanilang ginagawa na nagpapasaya sa nurse. Hanggang sa tumakbo na palayo ang manyak na guro kaya nawala na sila ng target. Kinagabihan ay sabay-sabay silang naghapunan ng sukiyaki sa silid ni Onizuka pero siningil siya ni Nao ng 125,000 yen para sa service fee dahil siya ang nagluto. Napaiyak na lang ito pero biro lang naman pala iyon kaya niyaya na lang ni Nao ang dalawa na magparty at nabanggit niya ang tungkol sa 30 million yen na ikinagulat ni Onizuka at tinanong kung para saan iyon. Doon sinabi ni Nao ang tungkol sa surgery ng isa sa kanyang pamilya. Ibinayad niya na ang 30 million yen sa nag-ayos ng proseso at sa ngayon ay naghihintay na lang sila ng tawag para sa operasyon. Nang biglang lumabas sa balita ang isang con artist na kaya umanong magpa-schedule sa mga sikat na doktor sa ibang bansa. Ipinakita ang larawan ng con artist sa TV at napatayo na lang si Nao. Sa rooftop ay nag-uusap sina Fuyutsuki at Nao tungkol sa nalaman nila sa buhay dati nito kaya ikinwento na iyon ng nurse. Palaisipan para kay Fuyutsuki kung sino ang driver na tinutukoy sa aksidenteng nangyari noon. Doon ikinwento ni Nao ang tungkol sa kapatid niyang si Takashi na hilig magmekaniko pero isang araw habang minamaneho ni Takashi ang sasakyan ni Nao ay hinamon ito ng karera sa pag-aakalang si Nao ang driver ng sasakyan. Hanggang sa umabot sa aksidente ang naganap na karera. Nagpasalamat sila na nakaligtas si Takashi pero nagkaroon ng problema sa mga mata nito na siya pa namang mahalaga sa trabaho nito bilang mekaniko. Sinisi ni Nao ang sarili sa nangyari kaya nang mabalitaan niya na kayang pagalingin ng doktor sa Amerika ang kapatid niya ay itinutok niya na ang sarili sa pag-iipon ng pera. Pero nang makapag-ipon siya ay ganoon naman ang nangyari. Hindi na alam ni Nao ang kanyang gagawin ngayon dahil wala na siyang pera pero sinabi nito na makakayanan niya iyon.
Narinig pala ni Onizuka ang usapan nila at sinabing hayaan niya ang kanyang kapatid at mabuhay para sa sarili, pero tumawa lang ito at sinabing walang nakakaintindi sa nararamdaman niya. Bumaba si Onizuka at hinawakan ang kamay ni Nao at niyaya itong bawiin ang bagay na nawala sa kanya na mas mahalaga pa kaysa sa pera. Dumating si Ryuji na minamaneho ang isang truck na naglalaman ng sasakyan ni Nao na si Hakosuka. Luma na pero gumagana pa. Doon ay hinamon ni Onizuka si Nao para sa isang karera na tinanggap naman nito. Nang makita ang stoplight ay dumiretso lang sila hanggang sa nakarating sila sa dead end, kaya patas lang sila. Dumating na ang truck ni Ryuji at kasama nito ang nagkumpuni ng sasakyan niya, walang iba kundi si Takashi. Sinabi ni Takashi sa kapatid na kasalanan niya ang nangyari at huwag sana nitong sayangin ang buhay para lang sa kanya dahil siya na ang gagawa ng paraan para sa sarili upang makapagpa-opera. Dagdag pa ni Takashi na hindi siya susuko at tutupadin pa rin ang kanyang pangarap para balang araw ay maging proud sa kanya si Nao. Nagkasundo ang magkapatid, bagay na nagpaluha kay Onizuka. Nang sumunod na araw ay nabalitaan ng mga estudyante na hindi na aalis sa eskwelahan si Nao, kaya pinuntahan nila ito kaagad. Naroon si Mr. Uchiyamada at siya ang nagpaliwanag na hindi niya na ire-report si Nao sa chairwoman. Nang humarap ito ay nagulat silang lahat dahil sa kiss mark sa noo nito at napangiti na lang si Nao. Habang nag-check ng attendance ay late na dumating si Tomoko dahil umano sa pagbabasa niya ng script kagabi, kaya hindi siya nagising ng maaga. Pero naalala ni Onizuka na nagpaalam pala ito na hindi siya makakapasok dahil sa gagawing pelikula, kaya napasigaw na lang si Tomoko. Habang hinihintay ni Ichiro si Tomoko ay nakita nito ang artistang si Mayo Heizuki na ngayon ay big star na. Naisip niya magpa-autograph pero nasa industriya na siya, kaya hindi niya na yun magagawa. Nang biglang itanong na sa kanya kung nasaan na si Tomoko. Nainis ito pero may plano pala ito na pasikatin si Tomoko at ginawan pa talaga nito ng listahan kung paano maisasakatuparan iyon. Inisip niya na kaagad ang pagsikat ni Tomoko pati na rin ang pag-interview sa kanya ng media. Naisip niyang tawagan ito pero hindi ito sumasagot nang malaman niyang nasa kanya pala ang cellphone ni Tomoko na ikinainis niya. Napasigaw na lang siya ng pangalan nito nang bigla itong dumating sakay sa motorsiklo ni Onizuka. Nang makapagpasalamat ay agad na itong tumakbo. Nang makarating sa set ay nalaman nila na pinalitan na pala si Tomoko dahil umano ay ayaw ng writer na si Miss Ashida ang may malalaking lato-lato, kaya sinabing sa susunod na lang si Tomoko. Habang paalis ay galit na galit si Ichiro sa writer at sinabing makasarili ito, kaya bilang ganti ay naisip nitong kainin ang tanghalian ng mga staff. Nang pumasok sila sa silid ay naroon pala si Nao Onizuka at kumakain ang mga ito na ikinagalit ni Ichiro. Natuwa si Tomoko nang makita ang mga ito. Tinanong naman siya ni Urumi kung nakabreak ba siya, pero ayon kay Ichiro ay napagdesisyonan niyang huwag nang tanggapin ang role. Nagulat ang lahat at tumakbo palayo si Tomoko, kaya umalis ang mga kaibigan niya para hanapin siya, pero nasa set pala ito at pinapanood ang ginagawang pelikula. Nang dumating si Onizuka at humingi siya ng paumanhin dahil naabala ito sa paghatid sa kanya, pero hindi siya ang nasa eksena. Ang totoo ay inaral at nagpakapuyat siya sa script, kaya sinabi ni Onizuka na huwag siyang susuko dahil hindi pa naman tapos ang taping. Samantala, nang hindi makita ng magkakaibigan si Tomoko ay inisip ni Ichiro na baka magpakamatay ito nang bigla niya itong marinig at makita sa TV. Pumunta sila sa set at nalaman na si Onizuka ang may gawa niyon. Inuto ni Onizuka ang matanda na may gusto kay Kunyo. Sinabi ni Onizuka na samahan lang ito at iinom lang sila ng kape, at bilang kapalit ay gagawin nitong semi-regular ang role ni Tomoko. Nagalit si Ichiro kay Onizuka pero sinabi niya na huwag itong makialam dahil ginawa niya lang ng paraan na magkatrabaho si Tomoko, pero giit nito na huwag tumanggap ng trabaho na wala sa kanyang plano. Nakita ni Tomoko ang kanyang listahan at nagyabang ito dahil mukhang imposible ang mga nakasulat doon. Pinunit iyon ni Onizuka at sinabing mula ngayon ay sila na ang bahala kay Tomoko, kaya nagkaroon sila ng kasunduan na hindi na sila magpapakita kay Tomoko sa oras ng trabaho nito kapag nabigo sila. Determinado si Onizuka na gawing sikat si Tomoko, kaya gagawa niya ito ng commercial at nag-isip sila ng paraan kung paano. Gagamitin ni Onizuka ang kanyang mga connection sa iba't ibang lugar para doon. Nagsimula na silang mag-ensayo, at balak i-reyo ni Onizuka sa Gunma Local na ikinagulat ni Ichiro at sinabing maraming taon na pagtatawanan ng mga tao si Tomoko dahil sa commercial na iyon. Kaya niyaya niya nang umalis ito pero masaya itong kumakain, kaya naman nagalit si Onizuka kay Ichiro at sinabing hayaan magsaya ang bata. Habang nasa sasakyan ay tutol pa rin si Ichiro sa ipinapagawang local commercial ni Onizuka. Ang sumunod na commercial ay local din na ikinagalit na naman ni Ichiro, hanggang nasundan pa iyon ng marami pang local na commercial.
Inisip ng magkakaibigan na imposibleng makagawa ng malaking commercial si Onizuka, pero nang sumahi ni Kakuchi ang nagawang commercial ni Onizuka ay nakakamangha iyon dahil 80% ng bansa ang napuntahan nila. Dumating si Onizuka at pinaghanda sila para sa panibagong trabaho, pero sa pagkakataong ito ay hindi na commercial kundi sa istasyon ng radyo na sa Shibuya. Nagulat si Ichiro nang malaman iyon dahil nag-iisa ang istasyon ng radyo sa Shibuya. Hindi ito makapaniwala na nakakuha ng malaking trabaho si Onizuka dahil kahit nga siya ay hindi pa nakukontak ang istasyon na iyon. Nang makarating sa Mini FM Radio ay namangha sila ng magpalit na ng damit si Tomoko, pero nagulat si Ichiro dahil isa iyong live broadcast sa publiko at makikita ng lahat ang panty ni Tomoko dahil sa suot nito. Kilala ang programa sa paghubog sa mga susunod na superstar, kaya kapag naipasa ng 20 photographer ang mga litrato sa magazine ay mapupuno iyon ng litrato ni Tomoko at magandang advertising iyon. Tutol naman si Ichiro dahil ayon dito ay hindi masusunod ang plano niya, kaya ipinapakansela nito ang trabaho at hinila paalis si Tomoko nang biglang pigilan sila ni Onizuka at sinabing tanungin muna si Tomoko kung ayaw niya ang trabahong iyon. Pero sinabi ni Tomoko na gusto niya ang trabaho at sinabi kay Onizuka na masaya siya nang ito na ang manager niya, kaya kahit maliit lang ang trabaho niya ay masaya siya. Humingi siya ng tawad kay Ichiro at doon nito na-realize kung paano din noon nagsimula si Mayo Heizuki. Ipinakilala na sa lahat si Tomoko at nagsimula na ang programa. Napagtanto na ni Ichiro ang pagiging makasarili niya sa sarili niyang pangarap. Biglang dumating ang sasakyan na may banderang may nakasulat na MMR at bumaba ang mga lalaki. Ang isa sa mga ito ay si Kibayashi na mula sa Weekly Shonen Magazine. Nakipag-usap sila kina Onizuka dahil matagal na silang nakakatanggap ng sulat mula sa mga mambabasa sa buong Japan tungkol sa babaeng nasa commercial ng Labanos, Melon at iba pa. Sinabi ni Kibayashi na si Tomoko na siguro ang magiging top star ng 21st century ng Weekly Shonen Magazine, ang pinakamalawak na circulated magazine sa buong mundo. Pero sa ngayon ay teorya pa lang iyon dahil kailangan pa nilang magsaliksik pa ng mabuti. 11 may potensyal na maging top idol ang nakalap na nila, at kapag nadagdag si Tomoko ay 12 na ang mga ito. Sa pamamagitan ng Magazine Glossy Princess Contest o MGPC ay ipapakilala nila ang 12 kababaihan sa kanilang magazine at pabobotohin nila ang kanilang mga mambabasa ng hihiranging top star ng 21st century. Ang mananalo ay lalabas sa 20 pahina ng layout sa kanilang magazine at bibigyan nila ng buong suporta. Kaya, nais nilang lumaban si Tomoko at doon tinanong ito ni Onizuka kung ano ang desisyon niya. Dahil sa pagtitiwala sa guro ay pumayag sila sa alok ni Kibayashi. Nang sumunod na araw ay nagsimula na ang press conference para sa Magazine Glossy Princess Contest. Isa-isang ipinakilala ang 12 kalahok na kandidata, pero gaya ng dati ay late na naman si Tomoko at sa pagmamadali nito ay agad siyang pumasok sa stage kahit hindi pa naman siya ang tinatawag, kaya pasimple siyang umalis nang bigla niyang matakid ang kordon ng mikropono at natumbo silang dalawa. Nagalit si Megumi, pero dahil maraming tao ay ngumiti na lang siya. Nagbiro na lang si Onizuka, kaya nagtawanan na lang ang mga ito at sunod nang tinawag si Tomoko. Nagalit si Ichiro kay Onizuka dahil balak nitong ipasok si Tomoko bilang comedian, ayon naman kay Onizuka ay center of attention kapag komedyante. Maya-maya pa ay sumingit si Orumi sa usapan dahil nakita nitong nakalagay sa magazine ang address ni Tomoko, kaya nagalit si Ichiro, pero itinanggi ni Onizuka na siya ang nagbigay ng address nito. Hanggang sa naging laman na iyon ang balita, dinumog ng mga fans ang harap ng bahay ni Tomoko na naging malaking abala, kaya humingi na ng tulong sa mga pulis. Dagdag pa sa balita na sinadya raw ilagay sa magazine ang address nito. Si Onizuka pa rin ang sinisisi ni Ichiro, pero sinabi ni Onizuka na siguro ay dahil naging busy siya sa pagsagot sa media kaninang umaga. Patuloy ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa dumating si Kasano at dala nito ang resulta ng naganap na botohan. Nalaman nila na panghuli si Tomoko sa boto, kaya iniba na lang ni Onizuka ang usapan. Nang sumunod na araw, habang kinukuhanan ng picture ang nanalo ay huli nang na-realize ni Onizuka na ayaw ng mga bumoto sa kahindek-hindek na aksidenteng nagawa ni Tomoko. Habang nasa dressing room sina Tomoko at Orumi ay hindi nito makita ang swimsuit na susuotin niya, gayong ilang minuto na lang ay sasabak na siya, kaya nag-isip si Onizuka ng dapat gawin. Dahil sa laki ng lato-lato ni Tomoko ay mahihirapan silang humanap ng panibago. Na-imagine tuloy ni Ichiro na pipicturean si Tomoko ng hubad, kaya pinagawa nito ng paraan si Onizuka. Ang kinalabasan ay nag-improvise na lang sina Onizuka, kaya kakaiba ang suot ni Tomoko. Pero hindi pa rin nagbabago ang katutuhan ng kulelat ito sa botohan, kaya nawala na sila ng pag-asa na mananalo ito, maliban kay Onizuka na naniniwalang magkakaroon iyon ng magandang resulta dahil ang contest ay nakadepende sa dami ng postcard votes.
Nagkaroon ng ideya si Onizuka, tinipon niya ang motorcycle gang, ang may pinakamalaking bilang ng grupo sa Kanto at pinagsulat ang bawat isa ng tig-1,000 postcards. Nang dumating ang resulta ay hindi makapaniwala si Onizuka na kahit 50,000 na postcards ang naisulat nila pero tumaas lang ng 1,000 ang kay Tomoko. Inisip ni Kunio na baka may nagkamali sa spelling o di kaya ay hindi mabasa ang sulat o di kaya naman ay nahaul ata ng publisher ang block votes. Doon nagtatakang sinabi ni Kakuchi kay Orumi na bago niya i-deposit sa mailbox ang mga postcards ay sinigurado niya muna na walang invalid sa mga iyon, at isa pa ay walang kumokontak sa kanila tungkol doon kaya inisip nilang may anomaly ang nangyayari. Sa opisina, tiningnan ni Kakuchi kung sino ang nangunguna at iyon ay si Megumi na galing sa Warning Productions, ang pinakamalaking production company na kung may tutol sa naturang production ay hindi sila mabubuhay sa industriya. Kaya naman maliit ang tsansa na manalo kapag taga Warning Productions ang kalaban. Pero hindi papayag si Ichiro na matalo si Tomoko kaya agad itong gumawa ng postcards. Habang tinitingnan ang mga litrato ay natuwa pa si Megumi na nasa pinakailalim si Tomoko dahil ipinahiya siya nito. Hiniling na mawala sa industriya at sa galit ay pumutok ang juice sa mukha niya kaya sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol sa contest dahil 80% ng mga part-time workers ay gumagawa ng postcards para sa kanya kaya sigurado itong siya ang mananalo. Tumating na ang araw ng contest at ipinanalangin ni Nakunyo na huwag na sanang mapahiya si Tomoko pero tinanong sila ni Onizuko kung bakit sila nag-aalala pero para sa kanila ay imposibleng manalo si Tomoko dahil kahuli-hulihan ito. Gayunpaman, hiningi ni Onizuka ang tiwala nila, at nang dumating si Ichiro ay sinabi nitong nagtitiwala siya sa talento ni Tomoko. Iyon ang unang beses na nagkasundo sina Onizuka at Ichiro na parehong may mga benda ang kamay dahil nagsulat ang mga ito ng postcards na umabot ng 530,000. Sunod na dumating si Tomoko na sinabing naniniwala rin siya. Sa pagsisimula ng magazine Glossy Princess Contest ay mapapansin ang dami ng sumusuporta kay Tomoko. Maya-maya pa ay ini-announce na ang top 5 at ang total ng nakuhang boto ng mga ito. Nang babanggitin na ang first place ay inip na sinakunyo nang biglang sabihin iyon ay si Megumi na nakakuha ng 1,145,231 na boto. Nadismaya si Ichiro sa naging resulta nang biglang may isang manunood ang sumigaw at itinanong kung paano nangyari na kay Tomoko ang pinakamababang boto gayong lahat silang magkakaibigan ay bumoto dito kaya nagprotesta ang ibang mga manunood at lumabas iyon sa balita. Dahil hindi alam ni Kibayashi ang gagawin ay sinabi nito na ibigay na ang trophy kay Megumi para matapos na. Pinagbigay na lang ng mensahe si Megumi para sa pagtatapos ng palabas pero patuloy sa pagpoprotesta ang mga tao. Hanggang sa dumating si Kakuchi at sinabing natuklasan niya ang pandaraya, madaming postcards ang dinikita ng pangalan ni Megumi kaya galit na galit sina Onizuka. Biglang lumapit si Tomoko kay Megumi at hiniram ang mikropono at nagpasalamat sa mga sumuporta sa kanya, nagpalakpakan ng mga tao kaya binaliwala na ni Onizuka ang pandaraya dahil ayon dito ay nakatanggap na ng invisible trophy si Tomoko. Sa huli ay ibinigay pa rin kay Megumi ang trophy pero nang magpapasalamat ito ay nag-aalisan na ang mga tao. Habang sakay sa tren ay alam na nila kung sino ang nagkalat ng address at kumuha ng swimsuit ni Tomoko pero wala na yung kwenta dahil marami ang humanga dito. Nang makababa sila ng tren sa Kichijoji ay narinig nila ang ingay ng mga taong nag-aabang kay Tomoko sa harap ng bahay nito. May mga reporter din doon na kinuhanan ang dami ng taong sumusuporta kay Tomoko. Napaluha na lang ito sa tuwa at kumaway sa mga fans. Sa huli ay naisiwalat ang pandaraya ng Warning Productions. Habang nakatingin sa impormasyon tungkol sa camping ay tinanong si Miyabi ng dalawa niyang kaibigan kung a-attend ba siya pero nagalit lang siya sa mga ito. Ayon sa isang kaibigan ay wala sa mood si Miyabi dahil kahit ang huling alas nitong si Orumi ay hindi umubra. Habang naglalakad ay nakita niya sina Onizuka at Orumi na nagmamadali sakay ng bisikleta kaya sinabi ng mga ito na tumabi sila pero hindi na siya nakatabi kaya nilampasan siya ng mga ito. Mapapansin naman ang galit ni Miyabi. Habang nasa swimming pool ay masayang nagbabonding sina Onizuka at ilang estudyante nang biglang umakyat ito sa mataas at tumalon kaya ng pag-ahon ay nagdugo ang ilong nito pero gusto pa niyang ulitin muli iyon kaya pinigilan na siya ni Nakunyo. Napansin ni Kakuchi ang pagiging masayahin ni Orumi at iyon ay dahil sa pagiging kalog ni Onizuka. Ang dating ayaw sa school ay pumapasok na araw-araw dahil na-realize ni Orumi na masaya sa eskwelahan. Habang nasa ladies room, galit na galit si Miyabi kay Orumi sa pagiging traidor o mano nito ngunit inasar lang siya ni Orumi at sinabing kung gusto niyang mapatalsik doon si Onizuka ay gawin niya iyon mag-isa. Pero alam ni Orumi na hindi iyon kaya ni Miyabi mag-isa dahil isa itong prinsesa at saka umalis habang tumetawa.
Sa galit ay nagwala si Miyabi at sinabing patatalsikin niya doon si Onizuka sa kahit anong paraan, pero kahit ang dalawa niyang kaibigan ay alam na hindi nila magagawa iyon ng sila lang. Sinabi ni Miyabi na may ideya siya pagkat may nakuha siyang kawili-wiling impormasyon. Sa classroom ay humahanga sina Fujiyoshi sa bagong relo ni Kasano na nagkakahalaga ng 50,000 yen, sinabi ni Kunio na bumili na siya kung gusto niya dahil limited lang ang stock niyon. Nang biglang dumating sina Miyabi at sinabi kay Fujiyoshi na ipinapatawag siya ni Sakurada sa faculty room. Inatasan siya nito na kolektahin ang pera ng lahat para sa school trip dahil siya lang ang mapagkakatiwalaan nito. Dahil sa laki ng nakolektang pera ay nagbiro pa si Kunio na itatakas nila iyon. Nang matapos sa pagkukolekta ay dinala na yun ni Fujiyoshi sa faculty pero nang makarating doon ay nakauwi na pala si Mr. Sakurada. Habang dala ang pera ay naiisip pa rin ni Fujiyoshi ang hinahangaan niyang relo kay Kasano at dahil malapit na iyong ma-sold out ay sinubukan niyang tingnan iyon pero nang lumabas siya ng shop ay nabili niya na iyon. Manghang-mangha siya sa ganda ng relo pero galing sa kinolekta niya ang ibinili niyang pera kaya naisip niyang humingi ng advance na allowance sa kanyang ina upang mabayaran iyon. Tingid sa kanyang kaalaman ay nasa likod niya ang dalawang kaibigan ni Miyabi at tumawag ang mga ito habang nakatingin sa nag-uusap-usap na sina Onizuka. Napansin ng mga ito na hindi nila kasama si Fujiyoshi kaya pabirong sinabi ni Noboro na baka itinakbo nito ang pera, bagay na hindi kayang gawin ng kaibigan ayon kay Kakuchi. Nang makauwi sa kanila ay agad na hinanap ni Fujiyoshi ang kanilang ina na abala sa pagtatrabaho. Agad nitong hiniling na mabigyan siya ng advance allowance na 50,000 yen pero dahil sa problema sa pera ay hindi siya napagbigyan. Pumasok si Fujiyoshi sa kanyang silid nang biglang mapansin niya na nawawala ang perang nakolekta at inisip na naiwan niya iyon. Kinabukasan pumasok sa isip ni Sakurada na siya ay pinagsasabihan ng vice principal dahil sa pagbaba ng grado ng mga ito at kapag nagtagal pa iyon ay kakailanganin niya ng mag-resign bilang punong guro ng third year o di kaya ay umalis siya sa eskwelahan. Habang problemado sa pag-iisip ay dumating sina Miyabi. Iyon pala ang nag-utos kay Sakurada na ipakolekta ang mga pera kay Fujiyoshi kapalit ng pagtatago ng sikreto ni Sakurada na siya ay may pusong babae. Humingi ulit ito ng pabor sa kanya pero ayaw niya nang sumunod kaya tinakot siya nito na ipapakalat ang kanyang mga litrato. Sa takot na baka iwan siya ng kanyang asawa at mawala ng trabaho ay pumayag na siya sa gusto ni Miyabi. Nagmamadaling bumalik si Fujiyoshi sa fast food na kinainan niya pero sarado na iyon. Nang makatapos mag-CR si Onizuka ay nilapitan siya ni Sakurada at ibinulong na pumunta sila sa secret school uniform bar na ikinagulat naman ni Onizuka at tuwang-tuwang pumayag. Nagpabango muna si Onizuka at nang paalis na ay kinuha niya ang kanyang jacket at biglang sumabog ang napakaraming pera kaya nagtaka siya at hindi alam kung saan ito nanggaling. Bigla namang pumasok sa silid niya si Sakurada at tinanong kung saan galing ang 1,120,000 yen niya. Tanong din ang isinagot ni Onizuka kung paano nito nalaman ang eksaktong bilang yon. Pero dahil paalis na sila ay dinala na ni Onizuka ang pera. Sa fast food chain ay hindi tumitigil sa paghahanap si Fujiyoshi sa nawawalang pera pero sinabi ng manager na dapat iningatan niya iyon dahil kahit ilang beses niya pang hanapin doon ay wala siyang makikita hanggang sa nagalit na si Fujiyoshi sa masasamang sinabi ng manager. Samantala, nakapiring na isinama ni Sakurada si Onizuka sa isang silid ng mga estudyante. Doon ay masaya silang nagbonding. Nag-report na si Fujiyoshi tungkol sa nawawala nitong koleksyon ng pera pero dahil sa laki ng halaga nito ay nahirapang maniwala ang pulis kaya in-interview siya nito kung kanino ang nawawalang pera. Pero kahit na ipaliwanag niya na iyon ay pinagbintangan pa rin siya na ninakaw niya ang perang iyon na ikinagalit niya at saka umalis. Habang nagsasaya kasama ang mga estudyante ay tumakas si Sakurada upang kausapin sina Miyabi at sinabing tama na ang masamang ginagawa ng mga ito dahil hindi na kinakaya ng kanyang konsensya pero tinakot siya muli ni Miyabi. Hindi na alam ni Fujiyoshi ang kanyang gagawin kaya naiyak na lang ito at nais na humingi ng tulong kay Onizuka na nahulog naman sa patibong ni Miyabi. Kinabukasan ay pinagtitinginan na ng mga tao si Onizuka dahil nakahiga siya sa basurahan at hindi niya maalala ang nangyari sa kanya kagabi. Sa classroom ay nagulat ang lahat ng mabalitaan na nawawala ang kinolektang pera ni Fujiyoshi. Nakiusap ito sa lahat ng kamag-aral na maghintay dahil baka kung saan lang iyon napalagay. Inisip ng isa na ninakaw niya iyon dahil sa hirap ng buhay nila at dahil nanghihiram din si Fujiyoshi ng mga gamit na hindi na nito naibabalik. Tinawag siya nitong kriminal kaya nagalit siya at nasuntok niya ito. Dumating sa classroom si Onizuka na may hangover pa at tinanong kung anong problema ng kanyang klase. Nalaman niya na naiwala ni Fujiyoshi ang 1,120,000 yen na para sa school trip nila, natigilan si Onizuka at naalala niya ang perang nakuha niya sa jacket niya na ipinangsaya niya kagabi.
Inisip niya kung paano napunta sa jacket niya ang eksaktong bilang ng perang iyon. Tinanong siya ni Kunyo kung napapaano siya pero nagkunwari na lang siyang sumasakit ang tiyan niya at saka umalis. Hindi makapaniwala si Onizuka na nawawala ng pera si Fujiyoshi ng halagang tulad ng nagastos niya kagabi, at dahil wala siyang maalala sa nangyari ay pumunta siya kay Sakurada upang itanong kung anong nangyari. Ayon dito ay namigay siya ng pera bagay na hindi mapaniwalaan ni Onizuka nang biglang dumating si Fuyutsuki at tumakbo na palayo ang guro kaya tinanong nito si Sakurada kung anong nangyayari. Sa CR ay hindi pa rin makapaniwala si Onizuka sa kanyang ginawa kagabi dahil wala siyang maalala. Naisip niyang alamin ang eskwelahan ng mga estudyante base sa uniform na suot ng mga ito at ipaliwanag ang sitwasyon at bawiin ang pera, pero costume lang pala ang suot ng mga iyon. Dumating si Fujiyoshi sa kanyang silid na ikinagulat niya at humingi ito ng tulong pagkat pinagbibintangan na siya ng lahat. Sa awa ay sinabi niyang siya na ang bahala sa nawawalang pera. Nagtungo sila sa loans Yoshida pero 1,000 yen lang ang nautang ni Onizuka dahil sa dami ng hindi pa niya nababayad ang bill. Nakiusap si Onizuka pero sinabi ng babae na mabibigyan lang siya ng mas malaking halaga kung magbibigay siya ng collateral tulad ng kondo, lupa o sasakyan. Doon naisip ni Onizuka ang kanyang motor pero 1,000 yen lang ang naidagdag ng babae na ikinagalit ni Onizuka kaya sa huli ay wala silang napala. Nag-isip si Onizuka ng ibang paraan pero sinabi ni Fujiyoshi na ayaw niya nang mapatrouble ulit si Onizuka at saka umalis. Nang makarating sa lugar na walang tao ay tinawag siya ni Miyabi. Samantala, habang abala sa pag-iisip ay pinuntahan ni Kunyo si Onizuka at ibinalita na nawawala si Fujiyoshi at nag-iwan pa umano ng sulat ng pamamaalam at nagmadaling nagbisikleta paalis ang tatlo. Tinawanan lang sila ni Miyabi at nalaman ni Angko na planado iyon ng mga ito para mapaalis doon ang guro. Patuloy sa paghahanap sina Onizuka hanggang sa hindi na nila alam kung nasaan na sila nang biglang makakita ng poster si Onizuka at pinalitan niya iyon ng mukha ni Fujiyoshi at itinali sa kanya. Maya-maya pa ay tumawag na sila sa kaibigang pulis ni Onizuka dahil wala na silang alam na pwedeng puntahan ni Fujiyoshi. Sinisi ni Onizuka ang sarili kaya nagtaka si Nakunyo, sinabi nito na siya ata ang nakagamit ng pera para sa school trip na ikinagulat ng dalawa. Doon ipinaliwanag ni Onizuka ang nangyari na nakita niya lang iyon sa kanyang jacket pero hindi niya nainisip ang tungkol doon at ginastos na iyon nang yayain siya ni Sakurada pero hindi na niya maalala ang mga nangyari ng gabing iyon. Sinubukan niyang sabihin iyon kay Fujiyoshi pero hindi niya magawa kaya sinisisi niya ang sarili at ipinangako na hahanapin si Fujiyoshi. Sa eskwelahan ay pinagkaguluhan ang nakapaskil na mga litrato ni Onizuka nung oras na lasing siya. Nang makita ang mga litrato ay inisip ni Fuyutsuki na inedit ang mga iyon pero ayon kay Kakuchi ay totoo ang mga litratong iyon. Habang nag-uusap sina Urumi at Kakuchi ay narinig nila ang ibang estudyante na sinabing matatanggal na doon si Onizuka. Sa computer room ay pinag-usapan at napagdugtong-dugtong nila ang tungkol sa nangyari, nalaman nila na ang kaguluhang nangyari kahapon ay planado at set up para mapatalsik ang guro at kasabwat din si Sakurada. Tinanong ni Kunyo kung sino ang posibleng may gawa niyon. Ayon naman kay Urumi ay nag-iisang tao lang ang galit kay Onizuka at iyon ay si Miyabi. Peke rin ang sulat na umano ay galing kay Fujiyoshi at parte pa rin iyon ng plano. Maaring inalok ng mga ito ng trabaho si Fujiyoshi para pansamantalang mawala. At tinapos ng mga ito ang plano sa pagpapaskil ng mga litrato, totoong mga litrato pero sino ang kumuha ng mga iyon at nagpaskil sa board. Ayon pa kay Urumi ay kung tumigil na sana ang mga ito matapos makuha ang pera ay hindi na sila mahuhuli, pero sila na rin ang nagbigay ng impormasyon kung sinong gumawa niyon. Maaring patunay nga ang mga litrato na ginamit nga ni Onizuka ang pera pero patunay din iyon na naset up lang ang guro. Nang makumpleto ni Kakuchi ang mukha ng mga kasama ni Onizuka sa litrato ay isa-isa iyong namukha ni Noboru kaya mas madali na para sa kanila ang malutas ang problema. Nakausap ni Onizuka ang kaibigang pulis at sinabi nitong walang nai-report na krimen sa kanila kaya nagpatuloy siya habang itinutulak ang motorsiklo nang biglang makita niya si Angko. Sinabi nito sa kanya na wala roon si Fujiyoshi na nagtatrabaho pala bilang traffic enforcer. Masaya si Onizuka nang makita si Fujiyoshi at doon ay sinabi ni Angko na naset up sila ni Miyabi pero hindi siya naintindihan ni Onizuka dahil nung umaga pa ito hindi kumakain. Habang kumakain ay sinabi ni Angko na naging kakaiba na ang kilos ni Miyabi mula nang dumating si Onizuka sa eskwelahan. Pero kasalanan niya ang lahat ng nangyari kaya pagbabayarin siya ni Onizuka. Pero hindi sumang-ayon si Fujiyoshi at inamin ang nagawa rin niyang kasalanan, ang nagamit niyang pera na ipinambili ng relo.
kaya nang alukin siya ni Mia Bin ng trabaho ay tinanggap niya iyon para mabayadan ang 50,000 yen na nagamit niya. Natuwa sa kanya si Onizuka kaya sinabi nitong gagawin din yun para mabayadan ang 1,070,000 yen pero nawirdohan lang sa kanila si Angko. Samantala, nagkaroon ng meeting ang mga faculty members na pinamunuan ng chairwoman at ni Mr. Uchiyamada at ang karamihan ay bumoto na mapatalsik na doon si Onizuka. Pero tumutol ang chairwoman sa desisyon nila dahil pera ng mga estudyante ang nawala kaya marapat na ang mga ito ang magbigay ng desisyon. Nagtakda ito ng pagtitipon para sa buong eskwelahan. Sa opisina ng chairwoman ay ipinatawag nito si Sakurada dahil sa narinig umano nito na usapan ng mga estudyante na kakaiba ang ikinikilos ni Teacher S. Tinanong din siya kung bakit niya pinalitan ang paraan ng pagbabayad na ginawang cash lamang. Dahil sa mga palusot ni Sakurada ay nakahalata sa kanya ang chairwoman. Sa gymnasium ng eskwelahan ay nagsusumigaw ang mga estudyante na ipaliwanag sa kanila ang totoong nangyari. Samantala, pilit pinapaamin ni Urumi ang isa sa mga kasabwat ni Miyabi at sinabing kapag tumstigo ito ay hindi siya mapapatalsik sa eskwelahan. Nang biglang dumating si Onizuka at sinabing ligtas si Fujiyoshi. Agad naman siyang nilapitan ni Nakunyo at ipinakita ang ipinaskil na litrato, pero sinabi niyang alam niya na rin ang totoo at pinauwi na ang babae na sana ay magagamit nilang testigo pagkat ayon kay Onizuka ay kahihiyan kung malalaman ng lahat na nahulog siya sa isang patibong. Umalis ito at sinabing siya ang tatapos ng lahat. Habang hindi mapatahimik ng mga guro ang mga estudyante ay dumating si Onizuka, umakyat ito sa stage at kinuha ang mikropono. Inamin niya na siya ang lumustay ng pera kaya binato siya ng mga ito, pero sinabi niyang ibabalik niya ang pera at palalabisan pa ng 10,000 pero lalo lang siyang binato ng mga ito. Pinatigil niya ang mga ito at makinig sa sasabihin niya na sa halip na mag-school trip sa Mount Yatsugatake ay dadalhin niya ang mga ito sa Blue Ocean sa Okinawa sa loob ng 3 gabi at 4 na araw at titigil sila sa mamahaling hotel. Ikinatuwa iyon ng mga estudyante kaya kumalma na ang mga ito. Sinabi ni Kakuchi na sa dami ng estudyante ay aabuti ng 8 million yen ang magagastos ni Onizuka bagay na ikinagulat ni Kunyo dahil simpleng bagay nga ay hindi niyon mabili. Humanga ang chairwoman sa ginawa ni Onizuka at sinabing hahayaan iyon sa gustong gawin dahil nais niyang subaybayan ang abilidad nito bilang guro. Habang naglalakad ay tinanong ni Kunyo si Onizuka kung saan ito kukuha ng malaking halaga ng pera, pero may plano pala ang guro dahil meron itong inaasahan. Meron siyang hawak na winning lottery ticket na nagkakahalaga ng 10 million yen na ginamit na collateral ng kaibigan niya matapos niya itong pautangin ng 100,000 yen. Tinitigan ni Kunyo ang ticket kung totoo ba iyon kaya ipinakita ni Onizuka ang kopya ng dyaryo na may nakalagay na numero, pero sinabi ni Urumi na peke iyon dahil sulat kamay ang mga numero. Laking gulat ni Onizuka at nagalit sa kaibigan. Biglang dumating ang chairwoman at ibinigay sa kanya ang estimate report na 8,230,025 yen na magagastos sa pagpunta nila sa Okinawa na ikinagulat ni Onizuka, at dahil hindi na iyon mababawi ay kailangan niya iyong biyadin sa loob ng 1 linggo kaya napatakbo na lang si Onizuka. Nabalitaan ni Miyabi ang sinabi ni Onizuka at natawa na lang ito. Nang bumaba ay narinig niya ang usapan ng magulang niya tungkol sa masamang kalagayan ng kanilang negosyo. Samantala, habang may kausap sa telepono si Seijima ay sinugod siya ni Onizuka dahil sa kanyang panloloko. Dahil sa takot ay binigyan niya ito ng kapalit na maaari umanong ibenta ni Onizuka sa halagang 100 million yen, pero peke na naman iyon kaya nagalit lalo si Onizuka. Dahil hindi na alam ang gagawin ay umisip na lang ito ng iba't ibang paraan para magkapera. Hanggang sa payuhan siya ni Urumi na manghuli na lang ng tuna na ikinagalit ni Onizuka. Para kay Urumi ay imposible na makahanap siya ng 8 million yen sa loob lang ng 1 linggo pero kailangan talagang gawin iyon ng guro. Sunod na nagpayo si Kakuchi, ang mandaya sa 1 laro pero nahuli siya kaya palpak iyon. Walang ibang choice si Onizuka kundi ang magtrabaho at magbaka sakali sa pagtaya sa mga karera. Para kina Noboro ay imposible pa rin na makaipon si Onizuka ng 8 million kahit magdoble kayod pa ito, nang biglang dumating si Miyabi at inasar pa sila. Habang nagtatrabaho ay sinabi ni Angko na bakit hindi na lang sabihin ni Onizuka na kagagawan lahat ni Miyabi ang nangyari. Dumating din si Noboro at inabutan siya ng 60,000 yen na galing sa pinagbentahan ng mga game software nito, at may ibinigay din itong card na naglalaman ng 3 million yen na inipon ng magulang niya para sa kanya. Nagalit sa kanya si Angko dahil pinaghirapan umano iyon ng magulang niya. Pero ayos lang iyon kay Noboro dahil gusto nitong manatili si Onizuka sa eskwelahan.
Natigilan si Angko at ibinigay na rin ang card kay Onizuka at pinag-withdraw ng 1,000,000 pero sa loob lang ng isang oras. Iniabot ni Onizuka sa dalawa ang card at sinabing kuhanin na iyon dahil baka mapilitan siyang gamitin nga ang pera ng dalawa. Giit ng dalawa na imposibleng makaipon pa siya dahil 4 na araw na lang ang natitira. Pero hindi kaya ni Onizuka na utangan ang mga estudyante niya kaya sinabi niya na bilang lalaki ay gagawa niya iyon ng paraan at sa kaibigan niya na lang siya lalapit dahil sigurado siya na tutulungan siya nito. Pero nang puntahan niya si Ryuji ay hindi siya pautangin nito dahil may utang pa siya rito kaya nagulat si Onizuka at tinanong kung ano nang nangyari sa maalamat na Onibako pair at kung doon na ba masisira ang matatag nilang pagkakaibigan. Pero dahil busy si Ryuji ay pinagsaraduhan na niya ng pinto si Onizuka. Samantala, nang makauwi si Miyabi ay nagmadali siyang tumaas dahil naroon daw ang isa niyang kaibigan, si Urumi. Habang naglalakad sa kalsada ay napapaisip pa rin si Onizuka kung saan siya kukuha ng pera. Nag-aalala rin sa kanya si Fuyutsuki at ang chairwoman. Napadaan siya sa isang raffle drawing at naalala niya ang raffle ticket na ibinigay ni Ryuji na may mapapanalo ng 80 million yen. Sa kwarto ni Miyabi ay sinabi ni Urumi na hindi niya akalain na aabot sa ganoong punto si Miyabi gayong masaya naman ang buhay nito bilang may kaya sa buhay kaya ano pa ang ikinagagalit nito. Pero ayon kay Miyabi ay iyon ay dahil gusto niyang ipaghiganti ang dati nilang kaibigan na nagtiwala sa isang guro pero sa huli ay ipinagkanulo kaya umalis iyon sa kanilang eskwelahan at nawalan sila ng kaibigan, kaya kahit kailan ay hinding-hindi niya mapapatawad ang guro na walang ibang inisip kundi ang sarili. Pero sinabi ni Urumi na isip bata si Miyabi dahil hindi nito naiisip na kailangang unahin ng guro ang sarili dahil tao din naman ang mga ito. Dagdag pa ni Urumi na iba si Onizuka sa lahat dahil hindi ito nagpapanggap at wala siyang itinatago. Giit naman ni Miyabi na pare-pareho lang ang mga guro at hindi nito maintindihan kung bakit nakikialam si Urumi kaya hindi niya ito mapapatawad at sinabi pang isisiwalat ang tungkol sa ama nito. Tumayo si Urumi at sinabing hindi magugustuhan ni Miyabi ang mangyayari kapag ginalit siya nito, pero binato lang ni Miyabi ng bag ang pinto at sinabing wala siyang pakialam, kahit magalit pa si Urumi. Samantala, pumila ang problemadong si Onizuka upang ihulog ang raffle ticket, nang biglang magpalakpakan ang mga tao dahil nanalo pala siya ng grand prize. Wala siyang ideya kung ano ang napanaluhan niya. Habang nasa classroom ay napansin ni Fuyutsuki ang pagiging tahimik ng klase hanggang sa napatingin ang lahat sa bintana nang marinig ang tunog ng sasakyan. Si Onizuka pala iyon na minamaneho na ang napanaluhan niyang brand new Mercedes-Benz na ikinagulat ng mga ito. Nagkakahalaga iyon ng 8.6 million yen kapag ibibenta niya iyon. Tulad ni Onizuka ay malaki ang tuwa ng mga mag-aaral dahil siguradong makakapunta sila sa Okinawa. Lumabas silang lahat maliban sa tatlo ni Miyabi. Nalaman na rin ng ibang mga guro ang tungkol doon pero nagalit si Fukuroda dahil nagkagulo ang mga estudyante dahil lang doon. Pati si Mr. Uchiyamada ay nainis dahil nagkaroon si Onizuka ng sasakyan na mas mahal pa kesa sa kanyang sasakyan. Agad itong kumuha ng baseball bat pero agad naman siyang pinigilan ng dalawang guro. Sinabi naman ng chairwoman na wala na sanang maging aberya pa. Isinakay ni Onizuka si Nakakuchi sa bago niyang sasakyan. Habang pauwi ay tinanong si Miyabi ng dalawa niyang kaibigan kung ano na ang kanyang plano dahil 3 araw na lang ang natitira kaya sinabi niya na may naisip siyang magandang plano. Pumunta si Onizuka kay Ryuji at nagulat iyon kung saan niya nakuha ang sasakyan. Lalo pa itong nagulat nang malaman na napanalunan yun ni Onizuka sa ibinigay niyang raffle ticket. Nag-agawa ng dalawa sa sasakyan dahil pareho nilang inaangkin ang raffle ticket. Sinakyan pa iyon ni Ryuji sa unahan at sinabing sa kanya iyon, pero hindi pumayag si Onizuka dahil ibibenta niya iyon kaya sinabi ni Ryuji na kung gayon ay bayadan ni Onizuka ang nautang nitong pera sa kanya. Pero sa halip ay pinaandar niya ang sasakyan para mahulog si Ryuji at saka umalis. Maagang umuwi ng bahay si Miyabi at nagtungo sa opisina ng ama dahil aniya ay may takdang aralin sila kaya makikigamit siya ng computer dito at agad na hinanap ang Hiramatsu Metal. Nang makababa sa sasakyan ang mga estudyante ay umalis na si Onizuka para ibenta na ang sasakyan. Lumabas ng bahay si Miyabi at nagpaalam na makikipagkita sa mga kaibigan pero ang totoo ay may binabalak ito. Habang masayang minamaneho ang sasakyan ay nagulat si Onizuka nang may isang lalaki ang tumawid na naging dahilan ng pagbangga ng kanyang sasakyan. Bumaba siya upang kumustahin ang lalaki, na set up lang pala ni Miyabi. Habang kausap ni Miyabi sa telepono ang mga kaibigan ay naririnig pala sila ni Urumi kaya nalaman nito ang kanilang plano. Agad iyong ipinaalam ni Urumi kay Kakuchi at agad na ipinahanap kung nasaan si Onizuka.
Nang bumangon ang tumawid na lalaki ay kinagalitan ito ni Onizuka dahil nasira ang sasakyan niya, pero humingi ito ng tawad at nagpaawa pa sa kanya. Samantala, hindi makita ng magkakaibigan kung nasan si Onizuka hanggang sa dumating si Urumi at sinabing kagagawan iyon lahat ni Miyabi. Dahil manager ng finance division ang ama nito ay hinanap ni Miyabi ang data ng bangko na may maliit na business client, at dahil sa pagiging desperado ay sinunod ng lalaki ang utos ni Miyabi. Sa ngayon ay ligtas ang lalaki at konti lang ang sira ng sasakyan pero may binabalak pa si Miyabi. Ikinwento ni Hiramatsu ang nangyari sa maliit niyang factory at sinabing kung alam niyang magkakaganon lang ay ipinagpatuloy na lang sana niya ang pagiging guro. Pero nalubog siya sa utang mula nung gamitin ng isa niyang estudyante ang pangalan niya sa pangungutang, at dahil tinakase ng estudyante ang inutang ay siya na ang nagbayad yun hanggang sa nagkapatong-patong na ang mga utang niya pero hindi siya nawawalan ng pag-asa na balang araw ay babalikan siya ng estudyanteng iyon para bayadin dahil tumatawag naman iyon sa kanya. Maya-maya pa ay tumayo na si Onizuka at ibinigay kay Hiramatsu ang susi ng sasakyan para ibenta at mabayadin ang utang nito sa bangko. Kahit kailangan niya rin ng pera ay inisip na lang niya na may 3 araw pa naman na natitira sa kanya. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Onizuka sa estudyanteng tinutukoy ni Hiramatsu. Natigilan na lang si Hiramatsu habang si Miyabi naman ay tawang-tawa dahil napaniwala si Onizuka sa kwento ng matanda na pati ang sinabing pagiging guro ay hindi din totoo. Sa silid ay laking gulat ni Kunyo nang malaman ang ginawa ni Onizuka dahil ayon dito ay patibong lang iyon ni Miyabi. Naniwala rin si Onizuka sa sinabi ng matanda na ibabalik ang pera sa loob ng 3 araw. Pero giit ni Kunyo na hanapin nila iyon at bawiin na lang ang sasakyan ngunit hindi naman nakikinig si Onizuka dahil aniya ay nagtitiwala siya kay Hiramatsu at saka umalis para pumunta sa trabaho. Galit na galit si Kunyo pero sinabi ni Urumi na hindi siya papayag ng ganoon, may 3 araw pang natitira kaya may pag-asa pa. Binanggit din ito na binyantaan niya si Miyabi na huwag siyang gagalitin, at sa ngayon ay dapat iyong mabigyan ng leksyon. Isang babae ang kausap ni Miyabi tungkol sa selebrasyon nila sa pagkatanggal ni Onizuka sa eskwelahan na agad naman itong ibinalita sa 2 kaibigan. Siya si Yoko, at inutusan lang siya ni Urumi na gawin iyon kahit labag para sa kanya dahil tinakot siya ni Urumi na isusumbong sa magulang ang tungkol sa uniform pub. Kahit 2 araw na lang bago ang deadline ay hindi nag-aalala si Onizuka dahil ayon dito ay babalik ang Mercedes-Benz bago ang araw na iyon. At saka nagmadaling umalis para magtrabaho at ibinili na lang kay Fuyutsuki ang mga estudyante. Kahit ang chairwoman ay nawawalan na ng pag-asa na maibabalik pa ang sasakyan. Sa isang hotel ay isinama ni Urumi sina Kunyo at Kakuchi para sa mahalagang bagay. Itinuro nito si Miyabi na nasa front desk ng hotel, plano niyang turuan ng leksyon si Miyabi, at pilit naman siyang pinigilan ni Kakuchi. Nang makarating sa silid ang 3 ay pinasok nila iyon ngunit walang ibang tao, nang biglang mamatay ang ilaw at nakita ng 3 ang mga nakakatakot na maskara dahilan para tumakbo ang mga ito. Habang naglilinis ng mga bintana ay pinag-usapan ni Onizuka at katrabaho nito ang tungkol sa pagmamabuting loob ni Onizuka sa inaakala nitong maestro na si Hiramatsu, nang biglang may natanong ang katrabaho niya gamit ang telescope pero nang tinanong ni Onizuka kung ano iyon ay ayaw niyon sabihin kaya nag-agawan ang 2 sa telescope. Pilit tinatanong ni Kakuchi si Urumi kung anong plano nito, doon sinabi ni Urumi na pagbabayarin niya si Miyabi ng tig 20 million yen na hihingin sa magulang ng 3 bilang ransom. Nagulat si Kunyo habang galit naman si Kakuchi dahil sobra naman si Urumi. Sa takot ng 3 ay nagkulong ang mga ito sa banyo at hindi alam ang gagawin, nang biglang magring ang cellphone ni Miyabi. Sinagot niya iyon at nalamang yon ay si Urumi at naset up sila. Sinangil ni Urumi ng 60 million ang 3 at babawasin na doon ang 8 million na kailangan ni Onizuka. Pero sinabi ni Miyabi na isusumbong si Urumi sa mga pulis ngunit ayon kay Urumi ay isisiwalat niya sa mga pulis ang katotohanan. Nang masira ang pinto ng banyo ay hawak na ni Onizuka ang telescope at nakita nito si Miyabi na bitbit ng 3 lalaki. Samantala, sa galit ay iniwan na ni Kakuchi si Urumi mag-isa. Nang maigapos ang 3 ay may isang lalaki ang lumapit kay Miyabi at sinampal siya nito. Habang nakikita ang pangyayari ay biglang tumawag si Kakuchi kay Onizuka at ibinalita ang tungkol sa planong iyon ni Urumi. Agad na sumabot si Onizuka sa dumaang airship kaya nang lingunin siya ng kasama niya ay wala na siya. Hiningan na ng isa sa mga lalaki ng contact number sa bahay ni Miyabi. Naiyak na lang ito sa kagustuhang mailigtas na sila doon. Habang kinokontak ang numerong ibinigay ni Miyabi ay napansin nila ang nakalambiting si Onizuka na bumasag sa bintana ng hotel.
Natigilan ang lahat pero nang bumangon ito ay nagulat si Miyabi dahil inakala nito na tutulungan sila ni Onizuka pero sinabi nito na manunood lang naman siya. Sinabi ni Onizuka ang tungkol sa pag-setup ni Miyabi sa kanya kaya bakit niya iyon tutulungan. Ayon naman kay Miyabi ay bilang guro ay trabaho niyang tulungan ang mga estudyante niya. Madalas maliitin ni Miyabi ang mga guro pero kapag napa-trouble ay hihingi-hingi siya ng tulong sa guro. Habang nagsasalita ay pinalo ng isang lalaki si Onizuka na ikinagalit nito. Ipinagpatuloy niya ang sinasabi kay Miyabi na kung gusto nito na matulungan ay humingi ito ng tawad sa kanya. Naririnig ni Urumi ang kanilang mga usapan dahil sa nahulog na telepono. Habang parehas bihag ay pilit hinihingi ni Onizuka ang paghingi ng tawad sa kanya ni Miyabi, hanggang sa tuluyan na nga itong nag-sorry sa kanya kaya agad niyang kinalaban ang mga lalaki hanggang sa tumakas na ang mga ito. Sa labas ay tinanong ni Urumi kung sina Kunyo ang tumawag kay Onizuka, kaya ngayon ay naglaho na ang 8 million gayong may dalawang araw na lamang siya. Nang makauwi ay inasikaso si Miyabi ng kanyang ina at sinabing nasa business trip ang kanyang ama at kinumusta na kung ayos lang siya, pero biglang ibinato ni Miyabi ang dalang pagkain ng ina at sinabing huwag nang magsinungaling dahil wala naman sa business trip ang kanyang ama kundi nasa ibang babae at tigilan na ang pagpapanggap na masaya ang kanilang pamilya. Isang araw na lang ang natitira nang biglang dumating si Fujiyoshi dala ang pera na nagastos niya mula sa kinalekta noon at ipinaabot kay Onizuka. Wala itong kaalam-alam na hindi natuloy ang school trip kaya ikinwento iyon ni Kunyo. Habang nasa rooftop ng eskwelahan sina Onizuka at ang chairwoman ay tinitingnan ni Onizuka kung matatanaw niya mula doon ang dagat, para kapag hindi na siya guro doon ay alam niya habang nangingisda sa laot kung saan banda ang eskwelahan at saka iniabot ni Onizuka ang kanyang resignation letter sa chairwoman. Tuwang-tuwa namang ibinalita ni Mr. Uchiyamada kina Kunyo na nagpasa na ng resignation letter si Onizuka at umalis na sa eskwelahan, nagulat naman si Fuyutsuki nang marinig iyon. Sa pagkakataong ito ay balak nilang sundan si Onizuka pero hindi marunong magmaneho si Fuyutsuki kaya hindi pa nakakalayo ay bumangga na sila sa puno kaya nagtren na lang sila. Sa opisina ng chairwoman, wala na itong nagawa sa pag-alis ni Onizuka nang biglang dumating ang isang lalaki at hinahanap ang guro. Nang makarating sa daungan ng barko ay agad hinanap ni Fuyutsuki si Onizuka. Nagulat ang mga guro nang makita ang Mercedes-Benz ni Onizuka sa eskwelahan na ipinadala pala ni Hiramatsu upang ibalik sa guro at iparating ang lubos na pasasalamat nito. Patuloy ang paghahanap ng grupo kay Onizuka hanggang sa nakatanggap ng tawag si Fuyutsuki mula sa chairwoman at nalaman nila na naibalik na ang Mercedes-Benz na ikinatuwa ng lahat. Nang dumaan sa likod nila ang barko ay nakita nila si Onizuka na sakay doon kaya sinubukan nilang habulin iyon habang isinisigaw ang pangalan nito pero nakalayo na ito at napaiyak na lang ang lahat dahil magtatagal umano ng isang taon bago bumalik ang sinakyang barko ng guro. Pero napansin ni Kakuchi na Tokyo Bay Cruise pala iyon kaya dalawang oras lang ang lilipas ay babalik din ito agad. Isang gabi, makikitang tumatakbo si Seijima, Tomoko at Onizuka na may dalang malita habang hinahabol sila ng mga kalalakihan nang biglang madapa si Tomoko pero pilit pa rin itong tinulungan ni Onizuka hanggang sa na-corner na sila ng mga ito. Napagutusan si Seijima na i-deliver ang isang malita, at nang tanungin niya kung anong laman yun ay mahigpit na ipinagbawal na malaman niya iyon kaya sumunod na lang siya sa utos. Halos hindi madala ni Seijima ang malita dahil sa kabigatan nito, hanggang sa matadyakan niya na iyon at aksidenteng nabuksan kaya sinilip niya kung ano ang laman. Nagulat siya sa laman nitong mga gold bar. Samantala, hamaling na hamaling sina Onizuka habang pinapanood ang video ni Tomoko at ang hindi nila alam ay padating na ito para humingi ng tulong. Sinabi ni Tomoko na ginawa siyang pambayad utang ng presidente ng kanilang kumpanya, pinilit siyang makiparty sa mga nakakatakot na lalaki at sinabi pa sa kanya na kailangan niyang magpa-picture ng hubad bagay na hindi niya kayang gawin. Dahil umiiyak si Tomoko sa harap ng maraming tao ay umalis na si Onizuka bago pa mag-isip ng kung ano ang mga ito. Nagpalit ng kasuutan si Onizuka bilang manager ni Tomoko at nais bigyan ng leksyon ang production company nito. Samantala, iniuwi na ni Seijima ang mga gold bar at tuwang-tuwa ito at naisip na lagyan ng mga pasa ang katawan para palabasin na nadukutan siya kunwari habang nasa daan papunta sa Yakuza at nang sa gayon ay mapasakan niya na ang lahat ng gold bar. Nagpantasya na rin ito kung papaano niya ipagmamasarap ang pera, nang marinig niya ang palabas sa TV, crush pala nito si Tomoko. Nang biglang may mag-doorbell at nang silipin iyon ay hindi siya makapaniwala na si Tomoko ang nasa labas. Agad niyang binuksan ang pinto pero kasama pala nito si Onizuka kaya isinara niya uli ang pinto pero napigilan iyon ni Onizuka at pumasok sa kanyang bahay para humingi ng pabor.
Napalunok na lang siya at saka nagpa-autograph kay Tomoko. Pagkatapos ay sinabi nito kay Onizuka na magkita na lang sila mamaya dahil busy pa siya, kinabahan siya dahil inakala niya na alam ni Onizuka ang tungkol sa gold bars, nang biglang magulat ito at tumakbo sa loob ng bahay niya upang kuhanin ang barya sa garapon. Sunod namang nakita ni Tomoko ang malita kaya agad niya iyong kinuha, pero dahil sa pagkamausisa ay nais malaman ni Onizuka ang laman yun hanggang sa pinag-agawan na nila iyon at aksidenteng nabuksan at sumabog ang mga gold bar. Biglang may kumatok sa pinto at nang bubuksan na iyon ni Tomoko ay pinigilan ito ng dalawa. Tinanong ni Onizuka si Seijima kung paano napunta doon ang mga gold bar pero sagot nito ay wala siyang pakialam kaya bubuksan na sana ni Onizuka ang pinto pero pinigilan siya ni Seijima. Sinilip nila ang mga tauhan ni Yakuza at nang nakita na pinipilit pasukin ng mga iyon ang bahay ay lumabas na sila at isa-isang pinatumba at saka tumakas. Hanggang sa na-corner sila ng mga ito kaya tumalon na sila at bumagsak sa paparating na truck. Humingi ng tawag si Tomoko at sinisi ang sarili kaya tinanong ni Seijima kung anong nangyari. Doon sinabi ni Onizuka na nagkaroon ng kaguluhan sa production company kaya nagpunta sila sa opisina upang kausapin ang presidente pero hindi nila yun naabutan at nasapak niya si Yakuza. Nagulat si Seijima sa nalaman at sinabing delikado ang mundo ng gangster. Sinabi ni Onizuka na iyon nga ang dahilan kung bakit sila nagpunta sa bahay nito, pero sinabi ni Seijima na papunta na sana siya ng Hawaii kung hindi dumating ang dalawa. Ayon kay Onizuka ay sangkot na rin naman si Seijima sa gulo dahil sa mga gold bar kaya nagkasundo na lang silang magkasama pumunta sa Hawaii. Pumunta sila sa daungan ng barko at plano ni Seijima na sumakay na lang ng bangka dahil kung pupunta pa sila ng Narita Airport ay magiging kapuna-puna ang dala nilang malita bagay na hindi sinang-ayunan ni Onizuka kaya nagtalo ang dalawa hanggang sa dumating na ang sasakyan ni Yakuza. Nagmadali silang sumakay ng bangka pero naiwan si Tomoko dahil natisod ito. Sinubukan siyang abutin ni Onizuka pero nang kuhanin ni Toshiyuki ang malita ay pinutol na nito ang tali kaya nahulog si Onizuka at naglayag ito mag-isa. Bumalik si Onizuka para iligtas si Tomoko na hawak na ni Yakuza. Doon ay nalaman ni Tomoko na bihag din pala ng mga ito ang presidente at si Ichiro. Dumating sa lugar si Onizuka pero hindi niya malabanan ang mga ito dahil hawak ng isa si Tomoko. Nang biglang dumating si Seijima, pero nagtalo muna ulit ang dalawa dahil nalaman ni Seijima na pinalitan pala ni Onizuka ng mga bato ang gold bars. Maya-maya pa ay narinig nila ang kakaibang tunog at napansin na wala na pala doon ang grupo na balak silang pasabugon sa kinatatayuan nila. Isang kahon ng bomba ang naroon na sasabog sa loob ng 5 minuto, sa takot ay pilit binubuksan ni Seijima ang pinto. Agad na kinalag ni Onizuka ang nakatali kina Tomoko. Sinubukan nilang ipakita ang mga gold bar na nasa katawan ni Onizuka sa pag-aakalang pakakawalan sila ng grupo pero hindi iyon tumalab. Pilit sinisira ni Onizuka ang kahon hanggang sa natapos na ang timer pero isang lalaki lang ang lumabas doon. Isa lang pala iyong kalokohan at prank para kay Tomoko at nakuhanan iyon ng kamera. Galit na itinanong ni Onizuka ang tungkol sa gold bar hanggang sa dumating na ang totoong Yakuza na nagmamay-ari ng mga iyon. Napaligiran sila ng mga kapulisan at binati si Seijima sa ginawang pagprotekta nito sa mga gold bar, pero peke pala ang mga iyon. Sa huli ay napagbintanggan pa si Onizuka na isa sa mga Yakuza at nakuhanan din iyon ng kamera sa ginawang prank kay Tomoko, at naging laman din siya ng balita sa dyaryo. Natawa na lang si Kasano dahil lagi na lang may palpak kay Tomoko. Sinabi naman ni Kunyo na nagpadala kasi siya sa cute na paghingi ni Tomoko ng tulong sa kanya. Maya-maya pa ay nagtungo si Kunyo sa isang construction site upang kausapin ang kanyang ina pero pilit silang pinaaalis ng isang lalaki dahil masyadong delikado doon at nagtataka iyon kung sino ang ina ni Kunyo dahil wala namang matandang babae na nagtatrabaho doon kaya inisip nitong nanti trip lang ang mga bata. Habang itinataboy ay natanong ni Kunyo ang inang si Julia kaya tinawag niya iyon at ipinaalala ang sinabing magpapa-barbecue party siya kaya isinama niya doon ang mga kaibigan niya. Hindi makapaniwala ang lalaki na anak nga ni Julia si Kunyo kaya nagbago na ang tono nito at tinapik na lang sa ulo si Kunyo. Nang makauwi sa bahay ay pinuri ni na Fujiyoshi at Kasano ang ina ni Kunyo sa pagiging maganda pa rin ito kahit nagtatrabaho sa construction site. Hanggang sa dumating ito na may dalang inumin at nagulat na lang si Kunyo sa kasuutan nito habang ang dalawa ay napalunok na lang habang nakatingin kay Julia. Sinaway na ni Kunyo ang ina at sinabing magpalit ng damit pagkat masyadong nakakahiya sa harap ng mga kaibigan niya. Pasalamat na lang si Kunyo at hindi si Onizuka ang nakakita sa ganang kasuutan ng kanyang ina.
pero naroon pala iyon at sumisilip pa sa pinto ng banyo na ikinagalit ng husto ni Kunyo. Habang kumakain ay inis na inis pa rin si Kunyo kay Onizuka dahil inubos niyo ng kanilang pagkain nang bigla siyang tawagan ng kanyang ina para umano sabay silang maligo pero tumanggi si Kunyo dahil binata na siya ngayon kaya inasar pa siya lalo ni Julia. Tumayo na lang si Kunyo at napatingin sa litrato nilang mag-ina, naalala niya ang panahong bata pa siya at napangiti na lang. Habang naglalaro ay si Julia pa rin ang bukang bibig ni na Fujiyoshi at Kasano kaya nawawala ang focus ni Kunyo sa paglalaro at natalo. Habang naglalakad ay napatigil si Fujiyoshi dahil parang nakita nito si Julia, pero ayon naman kay Kunyo ay nasa oras ng trabaho sa construction site ang ina kaya inisip nito na nagkamali lang siya. Pero nang sabihin ni Fujiyoshi na may kasamang lalaki yung nakita niya ay agad na tinanong ni Kunyo kung saan tapat niya nakita. Nakarating sila sa Kichijoji First Bridal Hall at nakumpirma na si Julia nga iyon, pero hindi nag-alala si Kunyo dahil matanda naman pala ang kasama ni Julia. Inisip nito na baka isa lang iyon sa mga katrabaho ng kanyang ina dahil malabo namang pamatol si Julia sa ganoon katanda. Nagtaka naman si Fujiyoshi dahil hindi naman pumupunta sa wedding chapel ang mga tao para makipagtransaksyon ng negosyo. Natigilan si Kunyo at hindi matanggap kung magpapakasal man ang kanyang ina sa matanda. Habang naghihintay sa bahay ay hindi na mapakali si Kunyo sa paghihintay kay Julia. Nang bigla itong dumating ng lasing kaya sinamaan lang siya ng tingin ni Kunyo at saka tinanong kung sino ang kainuman niya. Pero sa halip na sagutin ay humiga na ito sa sofa at tinanong si Kunyo kung ano kaya sa palagay nito kung magpakasal siya. Pero nainis lang si Kunyo at sinabing huwag magbiro ng ganoon hanggang sa nakatulog na si Julia. Kinutuban si Onizuka na baka nga may relasyon ang matanda at si Julia. Nang biglang makita niya ang bag ng kanyang ina na may brochure ng wedding gown kaya napasigaw na lang siya dahil hindi siya makapaniwala. Kinabukasan ay ikinwento ni Kunyo sa dalawa ang tungkol sa nakita niya at hindi rin ang mga ito makapaniwala. Nagbiro na lang si Fujiyoshi at sinabing mas okay pa kung si Onizuka na lang sana, nang biglang dumating si Onizuka na nakapormang pangmatanda dahil iyon pala ang tipo ni Julia. Nagalit si Kunyo pero sinabi ni Onizuka na kahit ano pa man ang itsura ng pakakasalan ng kanyang ina, at hanggat nagmamahalan naman ang mga ito ay hindi siya dapat tumututol. Gayunpaman, may teorya rin si Onizuka na baka ang mayamang matanda ay laging lumalapit kay Julia at nagbibigay ng mga regalo, si Julia naman na may parang ewan na anak ay inisip ang kinabukasan yun kaya kahit hindi niya mahal ang matanda ay pumayag siyang pakasalan ito. Nanlaki ang mga mata ni Kunyo at natigilan na lang sa narinig. Kung ganoon ang kaso ay hindi siya papayag na utuan ng matanda ang kanyang ina. Inakbayan siya ni Onizuka at sinabing tutulungan siya ng mga ito. Habang naglalagay ng makeup ay tinanong ni Julia ang anak kung anong lakad nito sa araw na iyon dahil wala namang pasok, pero galit siyang sinagot nito. Nani bago si Kunyo sa ina dahil dati naman itong hindi naglalagay ng makeup kaya inisip niyang makikipagkita iyon sa matanda. Bago umalis ay ipinagbili ni Julia na kumain na lang siya doon dahil mali-late ito ng uwi. Habang naglalakad si Julia ay pinagtitinginan siya ng mga tao, lingid naman sa kaalaman nito na sinusundan siya ni Kunyo na nakasuot ng maskara. Nang makapasok sa gusali ay sinundan si Kunyo ng isang tauhan kaya naman to the rescue si Onizuka at sinabi sa lalaki na mag-i-inquire siya, hanggang sa nakalampas na rin si Kasano at Fujiyoshi at wala nang nagawa ang lalaki dahil sa kakulitin ni Onizuka kaya niyaya siya nito sa opisina. Nilapitan sila ng isang lalaki kaya nilubayan na nito si Onizuka, pero ito naman ang pumihil sa kanya hanggang sa nadala-dala na ito sa pag-alis niya. Samantala, desidido na si Kunyo na sirain ang kasal kaya hindi ito tumitigil sa paghanap kung saan ang reception. Narating niya iyon at dala ang baseball bat ay pumasok siya at doon ay nagulat siya nang makita ang ina na nakasuot ng gown. Sa galit ay sumugod siya sa matanda, habang si Onizuka ay hindi pa rin tinitigilan ng lalaking nakabitin dito. Nang makarating doon si Onizuka ay nanggugulo na si Kunyo, pero pinigilan ito ni Julia dahil isa lang pala iyong shooting. Nang matapos ang pictorial ay pinahingi ni Julia ng tawad si Kunyo, pero sinabi ng matanda na naiintindihan niya ito. Hindi akalain ni Kunyo na kinuha palang model ng wedding dress ang kanyang ina. Nainis si Julia kay Kunyo at sinabing kung magpapakasal man siya ay hindi maaaring hindi niya malalaman ang tungkol doon. Nagilty na lang si Kunyo sa kanyang nagawa. Nang makita niya si Julia na nakasuot ng wedding dress ay hindi niya maitanggi ang angkin nitong kagandahan at bilang anak nito ay hindi niya alam ang mararamdaman niya. Sa huli ay niyaya siya nito na magpakuha ng litrato. Nang paalis na si Onizuka ay muli siyang nilapitan ng lalaki kanina dahil nais siya nitong pahalanggan bilang groom ng kanilang anak dahil hindi iyon samipot.
Nang bulungan niya ang ikinasal na babae ay nagulat na lang siya sa itsura ng mga ito. Sa kanyang bahay, habang nagsisipilyo ay narinig ni Fuyutsuki ang balita tungkol sa peking groom sa kasal na naganap sa Kichijoji Chapel kahapon. Napabalita na nawawala ang peking groom pati na rin ang totoong groom kaya iniisip na may animal yang naganap at iniimbestigahan na iyon ng mga pulisya. Nalalapit na ang araw ng pagpunta nila sa Okinawa kaya ang iba ay naghahanda ng kanilang susuotin at paalala ni Fuyutsuki na yung angkop lang dapat sa kanilang edad ang isuot. Nang makaalis ang tatlong babae ay narinig ni Fuyutsuki ang pag-uusap ng dalawang estudyante, nang hihinayang ang mga ito dahil hindi makakasama si Nao pero biro naman ang isa na kasama naman si Fuyutsuki pero hindi naman nila type ang katawan nito, kaya nagtawanan ang dalawa. Nagulat siya sa kanyang narinig na halos lumunin siya ng lupa. Habang nag-aayos ng gamit ay inisip niya na hindi naman basehan ang pagiging sexy para masabing may dating ang isang babae. Dagdag pa nito na mapapatawad pa niya ang mga sinabi ng dalawang estudyante dahil bata naman ang mga iyon pero hindi ang mga sinabi ni Onizuka. Narinig niya rin na magkausap sina Onizuka at Nao na hindi ito makakasama nang hinayang si Onizuka dahil hindi niya makikita na naka-swimsuit si Nao. Tugtong naman ni Nao na kasama naman si Fuyutsuki pero ibinulong ni Onizuka kay Nao na maliit naman ang lato-lato ni Fuyutsuki, ni hindi nga raw ito mukhang babae dahil sa dilat nitong katawan. Mas matindi pang gulat ngayon ni Fuyutsuki kaya galit na galit siya kay Onizuka at sinabing ipapakita nito kung sino siya kapag nakasuot ng swimsuit at paniguradong pagtitinginan siya ng mga kalalakihan. Habang namimili ng swimsuit ay pinag-usapan siya ng dalawang estudyante at sinabing nagpipiling bata si Fuyutsuki at hindi naman babagay sa kanya ang magandang damit pwera na lang kung maganda ang katawan niya. Biglang dumating si Nao at binigyan siya ng ideya sa pagpili ng kanyang susuotin sa Okinawa. Dahil magsa-summer na ay naroon din si Nao upang bumili ng damit. Sinabi ni Fuyutsuki na narinig niya ang sinabi ni Onizuka na ikinagulat ni Nao. Pero ayos lang yun kay Fuyutsuki dahil ipinagtanggol naman siya ni Nao. Gayunpaman, humahanga siya kay Onizuka dahil nagawan nito ng paraan na makapunta sila sa Okinawa. Inako nito ang responsibilidad at ginawa niyang kakampi ang mga estudyanteng tumutuligsa sa kanya. Nagtataka din siya kung ano ang nagbibigay kay Onizuka ng kakayahang mang-akit ng tao, isang misteryo talaga si Onizuka. Pero galit pa rin siya dito dahil sa sinabi nito tungkol sa kanya, natawa na lang si Nao at sinabing may gusto siguro siya kay Onizuka na ikinagulat niya at itinanggi iyon pero hindi naniwala si Nao at tinukso pa siya. Maya-maya pa ay sinabi ni Nao na pumili na lang siya nang sa tingin niya ay pangmalakasan niyang swimsuit na makakapag-attract sa lalaki at binigyan siya nito ng mga pagpipilian. Isa-isa niyang isinukat ang mga nabili niya at tinulungan siya ni Nao na magdesisyon. Tatlo na ang naisukat ni Fuyutsuki pero wala pa rin napipili si Nao kaya naiyak na lang ito dahil bukas na kasi ang alis nila. Sa huli ay yung una niyang isinukat ang napili ni Nao kahit sinabi nito na mukha siyang estudyante sa swimsuit na iyon dahil maliit ang lato-lato niya. Napaupo na naman si Fuyutsuki dahil ayon dito ay mas masakit pa ang sinabi ni Nao kesa sa sinabi ni Onizuka. Pero pinalakas ni Nao ang loob niya at sinabing nakaisip ito ng paraan, ang airpad na siyang makapagpapalaki ng breast pad at magagawa niya kahit anong size ang gusto niya. Ngunit pandaraya iyon para kay Fuyutsuki. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Nao at iniwan na kay Fuyutsuki ang desisyon kung gagamitin niya yun o hindi. Nang tuluyang makaalis si Nao ay sinubukan na niyang gamitin ang airpad hanggang sa nakuha na niya ang laki na tama para sa kanya. Sa tuwa sa naging resulta ay napadamba ito at dumapa sa kama kaya pumutok ang breast pad nito. Bigla niyang naalala ang swimsuit ni Nao na masyadong maalay at napaisip siya kung gusto ba ni Onizuka ang ganong klase, at inimagine niya na nagmomoment sila ni Onizuka sa tabing dagat. Pero binurayo ni Fuyutsuki sa kanyang isip dahil baka kapag isinuot niya iyon ay mawala ang respeto ng mga estudyante sa kanya bilang guro. Pero natigilan siya at naisip na may gusto nga siguro siya kay Onizuka. Sinubukan niya rin ang swimsuit ni Nao na bumagay naman sa kanya at muling nag-imagine na pinupuri siya ni Onizuka sa suot niyang swimsuit pero may napansin itong buhok kaya nagmadali siyang pumunta sa banyo at kinalbo iyon, hahaha. Nang makatapos ay sunod niyang ginamit ang airpad at natuwa siya sa resulta. Naiisip din niyang magkulay ng buhok para bumagay sa suot niya at mas na-excite pa siya para bukas kaya hindi na siya mapakali kung ano pa ang dapat niyang gawin. Nang bumalik si Nao sa bahay niya ay nagulat ito sa kanyang itsura na halos hindi siya makilala dahil sa ginawa niya sa sarili niya. Naiyak na lang si Fuyutsuki pero pinakalma siya ni Nao at sinabing may oras pa sila hanggang umaga kaya wag siyang mag-alala dahil may naiisip naman itong ideya. Kinabukasan ay si Fuyutsuki na lang ang hinihintay ng lahat dahil lampas na siya sa oras na itinakda. Sinabi ni Onizuka na baka busy pa iyon sa pagmi-makeup pero sinabi ng isang guro na hindi naman ganon si Fuyutsuki. Nang biglang sabihin ni Nao na naroon na si Fuyutsuki at nagulat ang lahat sa itsura nito. Napaiyak na lang si Fuyutsuki at sinabing hindi na lang siya sasama pero pilit na pinalakas ni Nao ang loob ng guro.
Tirik na tirik ang araw nang makarating sila sa Okinawa na parang hindi iyon parte ng Japan sa sobrang init. Asul na asul ang kalangitan, bagay na ibang iba kaysa sa Tokyo. Ayon kay Kikuchi ay nasa parte sila ng Ishigaki Island sa Okinawa na may average temperature na 24 degrees Celsius at saka malapit ang islang iyon sa subtropical zone. Dagdag naman ni Urumi na dinisenyo rin ang mga bayan doon base sa Fuso at naiimpluwensyahan iyon ng kultura ng mga Chino kaysa sa mga Hapones. Sumingit naman si Kunyo at sinabing mag-enjoy na lang sila. Habang pinapaalalahanan ni Mr. Uchiyamada ang mga estudyante ay isang palaso ang biglang tumama sa sombrero niya, natakot ang lahat pero kagagawan lang pala iyon ni Onizuka. Pinagsabihan siya ni Mr. Uchiyamada na hindi sila nagpunta doon para maglaro at sinigawan na ikinagalit ni Onizuka dahil siya naman ang sponsor ng trip nilang iyon at sumang-ayon naman ang mga estudyante. Sinabi ni Onizuka sa lahat na gawin nila ang gusto nila at magsaya dahil minsan lang sila makapunta sa lugar na iyon. Habang hinihintay ang nakatalagang silid para sa kanila ay niyaya muna ni Onizuka ang mga estudyante na pumunta sa dagat. Napansin ni Fujiyoshi na hindi sumama si Miyabi at habang naglalakad naman si Noboro ay nabangga nito si Anko kaya nagalit iyon at itinulak si Noboro. Galit si Anko sa tulad ni Noboro na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Samantala, sa dagat ay kanya-kanyang paraan ng pagsasaya ang mga ito habang nilalagyan naman ni Onizuka ng nakasanayan niyang sunshine tattoo ang ibang estudyante nang biglang dumating si Fuyutsuki na gusto ring magpalagay ng sunshine tattoo. Pumayag naman si Onizuka at itinanong kung anong gusto niyang ipalagay pero pinagtawanan siya ng mga ito nang malaman na salitang love ang ipapatato niya dahil para daw siyang high school student. Nainis naman si Fuyutsuki at umalis nang biglang sabihin ni Kunyo na siya naman ang lagyan ng tato pero meron na pala siya sa likod niya kaya siya naman ang sunod na pinagtawanan. Sa galit ay kumuha siya ng payong at pinalo si Onizuka. Habang nakatingin si Anko ay nainis ito dahil parang bata kung umasta ang mga iyon. Nakita niya si Noboro at inutusan iyong bumili ng juice na gawa sa totoong prutas kaya nagpabili na rin ang dalawang kaibigan ni Anko pero nang kukunin na ni Noboro ang pera ay 500 yen lang ang ibinigay ng mga ito at narinig pa sila ni Onizuka na sinabihang uto-uto iyon. Maya-maya pa sa parehong restaurant na kinakainan ni na Mr. Uchiyamada ay ginawa ni Onizuka ang room assignment ng mga estudyante, nagtaka naman si Fuyutsuki dahil nagawa na iyon pero binabago pala yun ni Onizuka. Nang matipon ang lahat ay nagtaka si Noboro kung bakit wala siya sa listahan kaya pinagtawanan siya ni na Anko. Nang ituro ni Onizuka ang pangalan niya ay nagulat ang mga ito dahil magkakasama pala sila sa isang kwarto. Nagreklamo si Anko dahil may makakasama silang lalaki pero biglang napasigaw na rin ang iba dahil magkakasama pala talaga ang mga babae at lalaki sa nakatalaga nilang kwarto at tinawanan lang sila ni Onizuka. Nang makarating sa room 080 ay tatlong weirdong mahilig sa anime ang kasama ni Urumi kaya natigilan na lang siya sa mga ito at napasigaw na ayaw niya sa silid na iyon. Ang iba naman ay naglagay ng boundary na naging dahilan ng kaguluhan. Habang sina Kunyo naman ang nakasama ng dalawang kaibigan ni Miyabi. Nagreklamo na rin si Mr. Uchiyamada sa ginawang iyon ni Onizuka pero wala lang yun kay Onizuka at sinabing sigurado siyang magkakaroon ng hindi malilimutang sandali ang bawat isa. Natakot naman si Sinomaro at sinabing malaking problema kapag nakarating yun sa mga magulang ng bawat isa. Ayon naman kay Fukuroda ay si Onizuka ang mananagot sa lahat. Binyuli na naman ni Naanko si Noboro at sa balkonahe ito itinaboy para matulog. Hindi rin ito pagamitin ng CR at sinabi ni Anko na si Onizuka ang sisihin ito sa lahat. Hindi makatulog si Noboro sa balkonahe dahil takot ito sa multo nang biglang lumitaw si Onizuka na ikinagulat niya. Kinumusta siya nito pero sinabi niyang dahil kay Onizuka ay sa balkonahe siya matutulog kaya kapag nagkasakit siya ng malaria ay si Onizuka ang sisisihin niya. Tinuwanan lang siya ni Onizuka at sinabing i-enjoy na lang niya na may kasama siyang mga babae pero dahil si Naanko ang kasama niya ay hindi niya magawang mag-enjoy. Tinuruan siya ni Onizuka ng mga gagawin tulad ng pag-observe sa mga babae pero tinanggihan niya yun at sinabing malalagot siya kapag nahuli siya ng mga yon. Hanggang sa pinilit siya ni Onizuka na tingnan din ang mga iyon pero nahuli naman siya ng tatlo kaya sinabihan siyang bastos habang nagtago naman si Onizuka. Nagalit siya kay Onizuka dahil siya pa ang lumabas na masama sa tatlo at nagtago ito mag-isa. Naawa sa kanya si Onizuka at sinabing bakit hindi siya gumanti minsan pero dahil mas matangkad ang mga iyon kesa sa kanya ay alam niyang talo lang siya sa tatlo kaya tinuruan siya ni Onizuka ng gagawin. Habang hindi pa natutulog ay sinabi ng isa kay Anko na papasukin na lang nila si Noboro dahil natatakot ito na baka may gawing masama si Noboro pero hindi nag-alala si Anko nang may marinig silang kalabog sa labas. Nagulat ang dalawa sa aninong nakabitin sa labas.
Sa takot ng isa ay sinisi nito si Angko kaya sinubukan ni Angko na iligtas si Noboro pero paglabas nila ay wala si Noboro doon at nagsisihan ang dalawa. Inisip ni Angko na baka nasa baba ang katawan ni Noboro pero nang silipin niyon ay wala naman kaya nagtaka ito. Nang mapatingala ay doon nila nakita ang mukhang zombie na si Noboro at sa takot ay napatakbo sila at mangiyak-ngiyak sa takot dahil naglakad papasok itong si Noboro. Humingi ng tawad si Angko nang biglang kuhanan sila ni Onizuka ng litrato at pinagtawanan sa itsura nila. Natawa na lang din si Noboro hanggang sa nagising ang isa nilang kasama na walang kaalam-alam sa nangyari. Umalis na si Onizuka kaya naman pinagtulungan ng dalawa si Noboro. Kinabukasan habang kumakain ng almusal ay sinabi ni Fuyutsuki ang lugar na pupuntahan nila sa araw na iyon. Tinanong naman ni Kunyo kung anong nangyari sa mukha ni Noboro kaya sinabi nito na gawa yun ni Angko, sinipa siya nito at sinabing hindi lang yun ang matatamaw niya pag inulit pa niya uli yun. Kinumusta naman ni Onizuka si Noboro kung naging maayos na ba sila ni Angko pero sinabi nito na napagtulungan nga lang siya ng dalawa. Gayunpaman ay naging masaya naman siya kahit papaano, ang totoo nga ay hindi na nakatulog si Angko at nagbarahan na lang magdamag. Natuwa naman si Onizuka at sinabing nagiging lalaki na umasta si Noboro at biniro pa ito na silipin ang ari nito para mapatunayang lalaki nga iyon, habang nakatingin sa kanila ang galit na si Angko. Habang nasa tabing dagat ay pinuri ni Mr. Uchiyamada si Fuyutsuki dahil tinuturoan nito ng tungkol sa marine biology ang mga estudyante, ginagawa niya rin kasi iyon noon tuwing may outing kasama ang mga estudyante. Inangaan siya ni Fuyutsuki dahil ganoon pala siya noon. Kaya nang nakakita ng asul na isda ang isang estudyante ay ipinaliwanag kung anong klaseng isda iyon, dahil takot sa tao ang parrotfish ay sinabi niyang pagmasda na lang ang isda at huwag nang lapitan. Nang biglang kawili niyo ni Onizuka at sinabing may pagkain na siya. Nauutol sa galit si Mr. Uchiyamada habang tuwang-tuwa naman si Onizuka. Tinabol niya ito at sinabing tinuturoan niya ang mga estudyante kung gaano kaganda ang buhay tapos biglang dadating si Onizuka at papatayin ang isda sa harap nila. Pero wala yung pakialam at inalok pa siyang bibigyan ng isda. Biglang dumating si Orumi na may inilagay sa loob ng short ni Onizuka at sinabing hindi siya makatulog dahil sa room arrangement ng guro nang biglang may maramdaman siya sa loob ng short niya at nang hilahin niyon ay isa palang ahas. Nagtakbuhan ang iba habang pinuri naman ni Mr. Uchiyamada si Orumi. Dahil kumagat na ang ahas ay nakiusap si Onizuka na sipsipin ni Fuyutsuki ang kamandag ng ahas sa talong niya pero sa halip ay dinala na lang siya sa clinic, mabuti na lang at naagapin. Tinuwanan lang siya ni Kakuchi dahil kasalanan niya rin naman iyon, inilagay niya kasi si Orumi sa silid kasama ang mga Gundam fanatics at ang nakakatuwa pa ay nagrereklamo si Orumi na hindi niya maintindihan ang sinasabi ng tatlo gayong marunong siyang magsalita ng limang iba't ibang lengwahe. Nalipat naman ang usapan nang tanungin siya ni Onizuka kung anong ginagawa niya. Nakikipag-chat si Kakuchi tungkol sa mga yaman sa Japan at may nakapagpasa sa kanya ng impormasyon tungkol sa nakatagong yaman doon sa Ishigaki Island na nagkakahalaga ng 2 billion yen sa panahon ngayon. Nagulat si Onizuka sa kanyang nalaman na pinabulaanan naman ng nurse sa clinic na ang tinutukoy umano ni Kakuchi ay ang maalamat na Golden Cross ng Shiro Amakusa at iyon ay kwento lang. Naging interesado si Onizuka sa nakatagong yaman pero sinabi ni Kakuchi na nangangailangan iyon ng masusing pag-iimbestiga. Pero seryoso si Onizuka na hanapin talaga iyon at naisip na isama ang ilang estudyante. Habang tinitipon ni Mr. Uchiyamada ang mga estudyante para sa pagpunta sa kolonya ng Yayama Palm Tree ay napansin nito na wala ang class 4. Nagulat si Fuyutsuki dahil wala pala yung permiso ni Mr. Uchiyamada samantalang ang palm ni Onizuka ay may permiso ang pagpunta nila sa special research. Nagalit naman si Mr. Uchiyamada nang malaman ang tungkol doon. Habang sakay ng bangka ay nagreklamo sina Fujiyoshi kung bakit hindi na lang sila sumama sa Yayama kesa sumakay sa maliit na bangka na parang lulubog na sila pero pinatahimik lang sila ni Onizuka at sinabing marangal naman ang pag-aaralan nila tungkol sa mga itlog ng sea turtle at kung sino man ang magreklamo ay mababa ang makukuhang grado sa kanya. Nilapitan siya ni Kakuchi at sinabing mali na gamitin ang mga kamag-aral sa paghahanap ng kayamanan pero pati ito ay inuto niya. Biglang nilapitan ni Orumi si Onizuka at sinipa kaya nahulog ito sa bangka at mapapansin na may masamaring balak si Angko kay Onizuka. Nang makarating sa kagubatan ay nagrereklamo na ang lahat sa sobrang pagod pero kailangan pa nilang maglakad ng 2 kilometro kaya gusto na lang ng mga itong bumalik sa hotel. Napahinto si Noboro at inisip kung ligtas pa ba sila doon nang biglang may humila sa kanya sa damuhan. Samantala, sinundan naman sila ni Mr. Uchiyamada at ilan pang mga guro na kasama dahil baka kung mapaano ang mga estudyante at pananagutan nila ang mga iyon. Sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Mr. Uchiyamada ng jet ski ay lumihis na ito ng landas.
Habang naguhukay ay sinabi ni Onizuka na malalim ang mga nakabaong itlog ng sea turtle kaya kailangan nilang maghukay ng 2 metro ang lalim. Nagtaka naman si Kunio dahil yun ay sa buhangin naman nangingitlog ang mga pagong. Pinayuhan ni Kakuchi si Onizuka na itigil na iyon dahil malalagot lang siya sa klase pag walang nakita ang mga ito pero hindi niya ito pinansin at nag-focus na lang sa paghuhukay. Nilapitan ni Urumi si Kakuchi upang kausapin nang biglang sabihin ni Kasano na may bakal na nakabaon doon na agad namang pinuntahan ni Onizuka. Isa pala iyong hindi sumabog na bomba kaya natakot ang lahat pero sinabi ni Onizuka na magpatuloy pa sila kundi ay hindi sila mabibigyan ng pagkain. Nagreklamo ang lahat at napilitan na lang na sundin ang utos ni Onizuka. Nagreklamo ang isang kaibigan ni Miyabi ng uhaw kaya inabutan ito ni Kunio ng inumin. Tinawag ni Urumi si Onizuka at sinabing nakakita siya ng kahon, agad itong pumunta pero wala naman siyang makita kaya lumapit pa siya sa hukay hanggang sa itinulak na siya ni Urumi at doon ay tinabunyan siya ng lupa ng lahat. Inamin ni Kakuchi kay Urumi na kalokohan lang ang tungkol sa research at nakatagong yaman talaga ang hinahanap ni Onizuka. Nagalit naman ito kay Kakuchi dahil inilaglag siya nito. Nang marinig na parurusahan ay agad na sinabi ni Onizuka na maghahati-hati naman sila kapag nakita nga nila ang nakabaong kayamanan pero huli na ang lahat dahil nilagyan na siya ng mga ito ng ahas na kinatatakutan niya. Nang biglang dumating si Fujiyoshi at sinabing kanina pa niyang hindi makita si Noboro at Anko at 2 pa nitong kaibigan. Sina Anko pala ang dumukot kay Noboro na piniringgan ng mga ito at itinali para iligaw at pag-alalahanin si Onizuka na nawawala ito. Nang makalayo ay inalis na nila ang piring ni Noboro habang nakatali at saka iniwan. Silbi na rin nila iyong ganti kay Noboro sa pantitrip niyon sa kanila. Galit na galit siya kay Noboro dahil sinusunod nito ang kahit na anong ipag-utos ng iba. Pero nagulat ang mga ito nang makita muli sa harapan nila si Noboro na nakaupo lang naman sa pwesto na pinag-iwanan nila. Inisip ni Anko na nagkamali sila ng daan kaya bumalik sila pero paulit-ulit lang nilang nakita si Noboro sa kinauupuan nito kaya ibig sabihin ay naliligaw na sila. Sa huli ay nagalit na si Anko at sinisi pa si Noboro kung bakit hindi na sila makabalik. Sinabi ni Noboro na kung hindi siya nakapirin ay matatandaan niya sana ang daan. Dahil hindi na alam ang gagawin ay umiyak na lang ang tatlo kaya sinabi ni Noboro na kumalma ang mga ito at subukan nilang hanapin ang daan palabas ng kagubatan ngunit sinigawan lang siya ng mga ito kaya sinigawan niya na rin ang tatlo. Palubog na ang araw habang naglalakad ang apat na nakahawak sa bawat isa. Nang maalala ng isa na isa iyong tropical island ay sinabi nito na baka may umatake sa kanilang tigre at mga cheetah na ikinatakot ng mga ito pero nang sabihin ni Noboro na wala naman siguro ay minaliit nila ang kaalaman nito nang biglang marating nila ang maliwanag na parte ng gubat at inakalang iyon na ang daan palabas pero dagat na pala iyon. Sinisi na ng isang babae si Anko dahil ayon dito ay ideya niya naman na iligaw si Noboro kaya siya ang gumawa ng paraan. Bumaba si Anko sa matarik na daan sa pag-aakalang mahahanap niya ang sinakyan nilang bangka, nang biglang madulash ito at nahulog. Sinilip ni Anko ang malaking butas doon at sinabing may naririnig siyang boses ng mga tao nang biglang lumunin siya ng malakas na alon ng dagat. Agad na bumaba si Noboro at tinalon ang butas. Sa pagsisid sa dagat ay agad niyang nakita si Anko na walang malay at iniangat sa ibabaw ng dagat. Nagkamalay ito at sa sobrang panik ay nagwala pa ito at humingi ng tulong kaya tinatamaan ng siko nito ang mukha ni Noboro. Nang kumustahin ni Noboro si Anko ay sinisi pa siya nito kahit siya nga ang nagligtas dito at masakit pa nga ang mukha nito dahil sa tama ng siko ni Anko. Pero mas lumala pa yun ang pagbintanggen siya ni Anko na nininilip. Umalis na si Noboro na pilit pa rin sinisisi ni Anko sa nangyari pero dahil sa takot ay sinundan niya ito at sinabing huwag siyang iwan doon. Nang biglang tumakbo si Anko dahil nakarinig umano ito ng boses ng tao, nanlaki ang mga mata ni Noboro at agad na hinila si Anko dahil sa paparating na malakas na daloy ng dagat. Sinabi ni Noboro na ikaw lang pala iyon ang alo ng dagat nang biglang napalayo siya nang ma-realize na sa lato-lato pala ni Anko siya nakahawak at sinabing hindi niya yun sinasadya. Pero hindi na yun inintindi ni Anko dahil sa takot sa lugar. Nagmistulang kabayo ni Urumi si Onizuka habang hinahanap ang mga nawawalang estudyante. Pero sinabi ni Kakuchi na tama na ang pagpapahirap kay Onizuka ngunit hindi ito pumayag. Malapit nang dumilim pero hindi pa rin nila nakikita ang apat at hindi na iyon biro. Isang kaluskos sa damuhan ang nakita nila at sa takot ay nagtago ang mga ito sa likod ni Onizuka pero mga kaibigan lang pala yun ni Anko at ibinalita sa mga ito ang nangyari. Nang marinig yun ay agad na kumaripas ng takbo si Onizuka para hanapin ang 2. Kumalma at nagbago naman ang pakikitungo ni Anko kay Noboro dahil sa takot nito sa lugar.
Sa katahimikan ay biglang ikinwento naman ni Noboro ang pambubuli ni Naanko sa kanya noon pero nainas lang si Anko. Nagpatuloy lang sila sa paglakad at sinabi ni Noboro na magiging okay sila dahil sigurado siyang hinahanap na sila ngayon ni Onizuka. Tinanong siya ni Anko kung hindi ba siya natatakot gayong maaari silang mamatay doon. Siyempre kinakabahan siya pero kung magpapanik siya ay lalo lang matatakot si Anko. Napabitaw sa kanya si Anko dahil naiinis ito sa kanya nang biglang lumubog si Noboro sa kinatatayuan nito. Nag-alala si Anko pero nang umahon ito ay sinabing nakakita siya ng lagusan sa ilalim na maaaring nanggagaling sa labas at sinubukan iyong tingnan ni Noboro. Samantala, naghintay na lang ang ibang mag-aaral sa pagbabalik ni Onizuka hanggang sa nag-away-away pa ang mga ito. Hindi na nag-aalala si Kakuchi kay Anko dahil ayon dito ay magkasama naman sila ni Noboro. Habang tumatakbo pa rin ang mabilis si Onizuka ay nakahawak pa rin sa likod niya si Urumi hanggang sa hindi nito napansin ang bangin kaya nahulog ang dalawa. Habang naghihintay kay Noboro ay nainip na si Anko at nagalit dahil inisip nito na pinagtitripan na naman siya ni Noboro. Nang makabalik iyon ay ibinalita nito na may malalabasan nga sila sa makitid na daan na iyon. Hindi marunong lumangoy si Anko pero kailangan niya yung gawin dahil parating na naman ang malakas na agos ng dagat. Pinalakas ni Noboro ang loob nito at saka lumangoy. Ngunit nagkaroon ng problema dahil nabuksan ni Anko ang bibig dahil sa takot sa lamang dagat na nakasunod sa kanila kaya nawalan ito ng malay. Nagising si Anko mula sa isang panaginip noong kabataan niya. Dumating naman si Noboro at kinumusta siya pero mataas ang temperatura ni Anko dahil na rin siguro sa nainom nitong tubig dagat. Sinabi ni Noboro na dati sigurong simbahan ang lugar dahil sa mga naiwang kagamitan doon. Habang nagsasalita si Noboro ay may nais sanang sabihin si Anko nang marinig nila ang isang sigaw. Si Onizuka pala iyon na kaagad na niyakap ang mga lumang kagamitan doon sa pag-aakalang mga kayamanan iyon nang bigla nitong makita ang nakautlo na bakal at hinukay iyon. Pero isa lang pala iyong bomba kaya nagpanik silang lahat at nakatakbo palayo ang tatlo habang naiwan si Onizuka na natakid pa dahilan para sumabog ang hawak niya. Nagdulot iyon ng malakas na pagsabog pero himalang nakaligtas pa rin ang guro. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Noboro na tanungin si Anko kung anong nais nitong sabihin kanina pero sa hiya ay sinugod lang siya nito. Samantala, natagpuan naman si Mr. Uchiha Mada na puno ng isda ang mga katawan at nagtatakbo palayo dahil bigo itong mahanap si Onizuka. Naglalakad sa tabing daan sina Anko at Noboro nang biglang umamin si Noboro nang nararamdaman para kay Anko, napasigaw si Anko na hindi pa siya handa pero panaginip lang pala iyon. Nagtaklab siya ng kumot nang bigla niyang marinig ang tunog ng kamera, bumangon siya at nakita niya si Onizuka na nakamaskara ng mukha ni Noboro. Nagalit siya rito at sinabihang bastos dahil binibidyohan nito ang kanyang estudyante pero tawang-tawa pa si Onizuka habang paalis. Sinubukan niya yung habulin nang biglang makita niya si Noboro, binati nila ang isa't isa pero nangyayain siya nito na panoodin ang pagsikat ng araw ay sinungitan niya lang ito at pumasok na ulit sa kwarto. Nagtataka siya kung bakit niya naiisip si Noboro gayong galit na galit siya dito. Samantala, habang nasa klinik ay nagpupumilit si Mr. Uchiha Mada na bumangon kahit hindi pa naman niya kaya, kaya sinabi ni Fuyutsuki na huwag na itong mag-alala dahil isang araw na lang naman ay babalik na sila sa Tokyo at ipagbigay bahala na sa kanila ang pag-iintindi sa mga estudyante para magkaroon siya ng oras na pagpahingahin ang sarili. Nang makaalis si Fuyutsuki ay naisip ni Mr. Uchiha Mada na sa loob ng maraming taon ay abala siya sa kanyang trabaho at sa oras ng kanyang pagtulog ay sinisermonen pa siya ng kanyang asawa bagay na nagpapasakit sa kanyang ulo tapos ang ending paglilinisin pa siya sa bahay kaya wala na siyang panahon para magpahinga. Habang nag-uusap ang dalawang kaibigan ni Anko ay dumating ito na may dalang inumin para sa kanila. Dahil gusto ng dalawa na magkaroon ng magandang alaala sa lugar ay plano nila na ipatawag ang mga lalaki at sabihin ang nararamdaman nila. Una na nilang kakausapin ang mga lalaki sa class 1, at nangyayain ng dalawa si Anko ay bigla naman itong tinamaan ng bola sa ulo. Agad siyang nilapitan ni Noboro at tinanong kung ayos lang siya at humingi kaagad ng tawad pero sinisilang siya ng kaibigan ni Anko at sinabing palitan ng bago ang natapong frap. Nang paalis na si Noboro ay sinabi ni Anko na wag na yung palitan at kasalanan din naman daw niya dahil hindi siya nakatingin. Nang makaalis si Noboro ay tinanong siya ng dalawa kung bakit bumait siya kay Noboro pero itinanggi niya iyon at nagpalusot na nakatingin kasi si Onizuka kaya sinabi ng dalawa na itapon na lang nila ang mga gamit ni Noboro para umiyak iyon. Nagtaka naman ang dalawa nang sabihin ni Anko na wag na lang dahil sila agad ang pagbibintangan pag ginawa nila iyon kaya niloko siya ng dalawa na nagkagusto na siguro siya kay Noboro bagay na itinanggi niya at nagalit na siya sa dalawa. Hindi nila alam ay narinig sila ni Onizuka.
Habang naiinis na naglalakad sa loob ng bilihan ng souvenirs ay narinig niya ang sinabi ng babae na ang mga buhanging iyon ay nakapagpapatupad ng hangarin tungkol sa pag-ibig. Nang lingunin niya yun ay biglang dumating si Fukuroda na ikinagulat niya at itinanggi na tumitingin siya sa mga Sand of the Stars. Sinabi pa nito na handa itong makinig sa anumang problema sa pag-ibig ng kanyang estudyante, pero nilayasan lang ito ni Angko at nagtingin pa ng ibang mga souvenirs. Naging interesado siya sa hugis pusong kwintas na may lamang buhangin at kinuha ang kabiyak na may nakalagay na pangalan niya at ang kabiyak ay pangalan ni Noboro. Narinig niya sa dalawang nag-uusap na babae na magtapat na iyon ang nararamdaman sa nagugustuhan yun bago pa mahuli ang lahat. Pinitawa ni Angko ang hawak na kwintas. Samantala, sa pag-iisip ni Mr. Uchiyamada ay sinisi nito si Onizuka kung bakit siya nagkaganon dahil kung hindi iyon nanlibre ng pagpunta doon ay hindi sana siya mahuhulog sa jet ski. Sa galit kay Onizuka ay sinabi niyang dapat iyong mapatalsik. Habang nangangatal sa galit ay isang babae ang pumasok sa silid at may dala itong bulaklak para sa kanya. Nagulat siya dahil ngayon lang may nag-alalang estudyante sa kanya. Siya si Megumi ng class 4 pero napangiwi si Mr. Uchiyamada dahil isa yun sa mga estudyante nito at inisip na baka inutusan lang yun ni Onizuka para magdala ng bulaklak na baka may masama itong balak. Nang mahulog ang isang bulaklak ay nilimot yun ni Megumi at nagulat si Mr. Uchiyamada sa nakita niya. Habang naliligo si Angko ay pumapasok pa rin sa isip niya si Noboro kaya naisip niyang may gusto nga siguro siya doon. Nang makalabas ng banyo ay nagulat siya dahil naroon pala si Noboro na nagulat din at nang akma na sanang palabas ay biglang dumating ang dalawang kaibigan ni Angko na napaatras sa gulat. Nagalit si Angko dahil pinag-isipan tuloy sila ng masama. Habang nasa kwarto ay tinanong niya si Noboro kung hindi ba ito gagalaman lang dahil iyon na ang huling gabi nila sa isla, at nang yayayain niya sana ito ay bigla namang may kumatok sa pinto at nang buksan iyon ay hinanap ng babae si Noboro. Iyon pala ang babae na pinapayuhan kanina na umamin na sa nararamdaman. Umalis na si Angko kaya napatingin sa kanya si Noboro at hindi na inintindi ang sinasabi ng babae. Habang naglalakad sa may pool ay dumating na naman si Onizuka na hawak na naman ang kamera at nakamaskara ng mukha ni Noboro. Tinanong siya nito kung may gusto ba siya kay Noboro at nang itanggi niya iyon ay ipinakita ni Onizuka ang video niya nang nanaginip siya at binabanggit ang pangalan ni Noboro kaya binasag niya ang kamera at sinabing mga tipo ni Brad Pitt ang gusto niya at hindi ang duwag na tulad ni Noboro. Sinabi ni Onizuka na maaaring pandak, hindi malakas, hindi athletic, hindi matalino, hindi tuli at walang appeal si Noboro pero hindi sila magkakatuluyan kung hindi sasabihin ni Angko ang totoo niyang nararamdaman. Pero ginigiyot pa rin ni Angko na wala siyang gusto doon kaya sinabi ni Onizuka na siya na ang bahala. Samantala, pigil na pigil pa rin si Mr. Uchiyamada at sinabing hindi siya mahuhulog sa isang patibong nang bigla siyang tanungin ni Megumi kung hindi niya ito naaalala. Sinabi ni Megumi na siya ang kinuwentuhan ni Mr. Uchiyamada tungkol sa sunflower nung bagong transfer pa lang siya sa eskwelahan at wala pang mga kaibigan at halos gusto niya nang umiyak ay dumating si Mr. Uchiyamada at ikinwento ang tungkol sa sunflower at habang binabanggit ni Megumi ang mga linyang sinabi ni Mr. Uchiyamada ay naalala niya iyon at sinabayan si Megumi. Ang kwentong iyon ang nagpamulat kay Megumi kaya naging palangiti na ito gaya ng sunflower at nagkaroon na rin siya ng madaming kaibigan at iyon ay dahil kay Mr. Uchiyamada na nagpalakas ng loob niya. Kaya balang araw ay nais niya ring maging guro at makapagpalakas din ng loob ng mga estudyante. Naluha na lang si Mr. Uchiyamada sa mga narinig niya at nagpaalam na si Megumi. Narealize ni Mr. Uchiyamada na hindi niya dapat kinaiinisan ang mga estudyante. Nais niyang maibalik ang dating pagkatao niya 29 na taon na ang nakalilipas. Kaya ipinangako niyang magsisimula siya muli, gaya ng kung paano siya noong guro pa siya. Iyon na ang huling araw nila sa Okinawa pero si Puyutsuki na lang ang laging nagtitingin sa vice principal. Pero nang buksan niya ang pinto ay nakita niya itong nakabihis at malakas na muli at sinabing magsisimula na ito uli nang biglang itulak ni Onizuka ang pinto dahil hinahanap nito si Puyutsuki para humingi ng tulong. Naiwang may nakadaga na pinto kay Mr. Uchiyamada na ikinagalit nito. Sa kalagitnaan ng gabi ay tinawag ni Onizuka ang lahat ng estudyante dahil iyon na ang huling gabi nila sa Okinawa at magkakaroon sila ng special event. Nilapitan siya ni Kunyo at habang nakatutok ang hawak kay Kunyo ay sinabi ni Onizuka na magpalit ang mga ito ng swimsuit pero nang hindi pumayag ang lahat ay nagwala si Onizuka at sinabing magkakaroon nga sila ng special event bagay na hindi maintindihan ng mga ito. Nang makapagpalit ay dinala niya ang mga ito sa abandonadong hotel. Inakala ni Fuyutsuki na magkakaroon sila ng swimsuit party sa nakakatakot na gusali, pero sinabi ni Onizuka na doon masusukat ang lakas ng loob nila.
Tinanong ni Fuyutsuki kung bakit kailangan pa nilang mag-swimsuit pero pinakalma lang sila ni Onizuka at sinabing dahil sa pagkalugi ng hotel na iyon ay nag-suicide doon ang may-ari kaya may bakas doon ang pinagsunugan nito. Sa takot ni Fuyutsuki ay napayakap ito kay Onizuka. Napaisip naman si Anko kung ano ang plano ng guro. Inakbayan ni Onizuka si Kunyo at sinabing iyon ang dahilan kung bakit niya pinagpalit ng swimsuit ang mga ito para kapag yumakap sa kanila ang mga babae ay maramdaman nila ang balat ng mga ito. Sinimulan na ni Onizuka ang kaganapan, una ay ang pagpapasulat ng pangalan ng mga ito sa notebook na nasa basement na magkakapartner ang babae at lalaki. Nang mag-react si Anko ay sinabi ni Onizuka na inakala niyang matutuwa ito dahil biro niya ay iyon na ang pagkakataon nila na makasama ang lalaki sa dilim kaya nagtawanan ang iba. Inisip ni Anko na baka ay partner siya ni Onizuka kay Noboro. At hindi nga siya nagkamali nang banggitin na nito ang magkakapares kaya natarante siya nang lapitan na siya ng binata. Nagreklamo naman si Orumi nang malaman na ang tatlong lalaki na kasama rin niya sa silid ang makakapartner niya. Habang sina Kunyo naman ay si Fuyutsuki ang makakasama. Nauna nang pumasok sa gusali sina Anko at Noboro, napangisi na lang si Noboro dahil naalala niyang likas na matatakutin si Anko. Nang biglang may dumaan na motorsiklong may sakay na walang ulo at sa takot ay napayapos ito kay Noboro. Pinakalma siya nito at sinabing si Onizuka lang iyon kaya bumitaw na sa pagkakayapos si Anko at sinampal si Noboro. Nang makalabas si Onizuka ay sinabi nitong hindi pa rin umamin si Anko nang nararamdaman sa binata. Sumunod ang tatlong weirdong lalaki at si Orumi na hindi pa rin maintindihan ang pinag-uusapan ng tatlo kaya nasigawan niya ang mga iyon, nang biglang magbukas ang TV at nakita ang animoy si Dako hanggang sa lumitaw na iyon sa harapan nila kaya nagtakbuhan ang tatlo at sinundan na lang sila ni Orumi at sinabing hindi naman totoo ang mga multo. Si Fuyutsuki lang pala iyon na tawang-tawa pa pero bigla siyang nakakita ng multo kaya napasigaw din ito. Nang marinig ang sigaw ay natakot si Aijama kaya sumabay ito kay Kakuchi habang naglalakad ay napag-usapan ng dalawa si Miyabi. Nang biglang sabihin ni Kakuchi na bakit hindi na lang ito tumigil sa pagiging pasaway pero ayaw nito dahil may iwan daw mag-isa si Miyabi na hindi pa nakaka-move on sa nangyari dati. Nang may sulat ang kanilang pangalan ay sinabi ni Kakuchi na babalik sa dati si Miyabi, ang masayahin, iyakin at totoong tao na si Miyabi. At balang araw ay magagawa yung mapagbago ni Onizuka. Maya-maya pa ay isang lalaki ang naglagay ng palatandaan ng ruta. Sa pangalawang parte, nagtungo si Noboro at Anko sa lugar kung saan nakaturo ang ruta. Dahil sa labas iyon ng gusali ay nilamag si Anko kaya ibinigay ni Noboro ang t-shirt niya dito. Habang naglalakad ay narinig nila ang alulong ng isang lobo na ikinatakot ni Anko pero sinabi ni Noboro na imposibleng magkaroon ng lobo sa Okinawa. Takot na si Anko pero patuloy pa rin sa paglalakad si Noboro hanggang sa nakasalubong nila si Fujiyoshi na naka-costume na parang lobo at pinagtawanan iyon ni Anko. Lumabas din si Nakunyo na naka-costume na nakakatawa kaya halos mautas sa pagtawa ang dalaga. Nawala na ang takot nito at hawak kamay na silang naglakad ni Noboro. Hindi pa rin makaramdam si Anko ng kanyang nararamdaman para kay Noboro dahil takot itong mapalapit sa mga tao at malaman ng mga ito ang nararamdaman niya kaya mailap siya. Napansin niyang napakabilis ng panahon kapag kasama niya si Noboro, nang biglang matisod siya at masira ang tsinelas niya kaya agad na inalis ni Noboro ang tsinelas niya at ipinasuot kay Anko. Habang isinusuot ni Noboro kay Anko ang tsinelas ay sinabi niyang natutuwa siya dahil tahimik lang si Anko dahil naisip niyang ayaw ni Anko sa tulad niya. Narealize ni Anko na tulad niya ay takot ding masaktan si Noboro. Nang biglang nagsigawan ang apat na nakamaskara at tinukso sila sa tawag na lovebirds. Nilapitan ng apat si Anko kaya agad itong sinaway ni Noboro kaya kinalaban siya ng isa sa mga ito at wala siyang nagawa. Nawala ng malay si Noboro at sinabihan ng mga lalaki si Anko kung hindi ba ito nahihiyang makita na kasama niya si Noboro. Hinawakan niya ang pamalo at inihampas sa mga iyon. Tinamaan niya ang noo ng leader kaya nagdugo iyon. Ipinagtanggol niya si Noboro sa pamamagitan ng pagsasabi ng hindi magagandang katangian nito pero gayunpaman ay gusto niya pa rin ang binata. Isinigaw niya mahal niya si Noboro at hindi na niya mapigilan ang sarili sa nararamdaman niya. Natigilan ang mga lalaki at pinatay ang recorder at nagtawanan dahil hindi sila makapaniwalang magkakagusto si Anko kay Noboro. Nang alisin ng mga ito ang takip sa mukha ay sina Onizuka pala ang mga iyon kaya napasigaw sa hiya si Anko. Sinabi naman sa kanya ni Onizuka na ayos lang iyon dahil nagawa na niyang aminin ang totoong nararamdaman niya at nirecord nito ang mga sinabi niya kaya sinabi ni Anko na pagtatawanan siya kapag nalaman yun ng iba. Tinanong siya ni Onizuka kung nahihiya pa rin ba siya kahit totoo naman na gusto niya nga si Noboro. Dapat wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba kung mahal niya talaga ito.
Dagdag pa ni Onizuka na totoong nakakabulag ang pagmamahal at ibinigay na ang record ng pag-amin ni Angko para magsilbing paalala ng totoo niyang nararamdaman para kay Noboro. Habang sinasabihan si Angko na huwag ng mahiya ay bigla siyang ginantihan ni Noboro sa pagsuntok niya rito kaya agad na sinabi ni Nakunyo na si Onizuka iyon. Maya-maya pa ay nagkaroon sila ng salo-salo habang si Angko naman ay kumukuha ng Star Sand kahit may nabibili namang Star Sand doon. Dahil ayon umano sa libro ay hindi magkakatotoo ang kanyang hiling kung hindi siya mismo ang kukuha ng Star Sand. Isang lalaki ang pinuntahan ni Miyabi sa bahay nito at sinabing patay na si Mizuki habang nagmamadali namang magmaneho si Onizuka. Sinabi ni Mizuki na nagpakamatay si Miss Aki bago matapos ang taon at iyon ay dahil kay Saito, dahil buntis si Mizuki at ipinagkanulo ito ni Saito kaya nangyari iyon. At dahil hindi na maibabalik pa ang buhay ni Mizuki ay ipinaghiganti ito ni Miyabi at saka tumakbo palabas ng gusali. Samantala, nakarating na si Onizuka sa restaurant ni Tomoko at dahil wala itong pera ay inilibre na lang siya ng ama ni Tomoko ng maiinom bilang pasasalamat sa pagbisita kay Tomoko. Habang umiinom ay biglang umere sa balita ang tungkol sa nangyari sa 24 anyos na guro na si Saito, nasaksak ito sa dibdib at kasalukuyang nasa ospital at kritikal ang kondisyon. Ayon sa kapitbahay nito ay isang batang babae ang nakitang tumakbo palayo na pinaniniwala ang may gawa ng nangyari sa guro. Hindi makapaniwala si Onizuka na batang babae pa ang may gawa ng krimen. Napatulala si Tomoko dahil si Saito ang homeroom teacher nila nung isang taon nang biglang tumawag ang chairwoman kay Onizuka. Nagulat si Onizuka nang malaman na ang lalaki sa balita ay ang homeroom teacher ng class 3-4 noon na nagkaroon ng relasyon sa isang estudyante at naging laman yun ng balita kaya umalis iyon sa eskwelahan pati na rin ang estudyanteng nakarelasyon nito, si Mizuki, isang matalinong bata at palangiti. Iyon ang naging dahilan kung bakit tinatakot ng mga estudyante ang nagiging homeroom teacher nila. Bago nagpasa ng resignation letter si Saito ay sinabi nitong aakuin niya ang kasalanan pero itinanggi nito sa publiko ang relasyon nila ni Mizuki. Hindi na rin nagsalita si Mizuki tungkol sa nangyari kaya nakaalis si Saito at nagpatuloy ng pagtuturo sa ibang school. Sa classroom ay napag-usapan ng mga ito ang tungkol sa nangyari kay Saito at sinabing nababagay lang sa guro ang nangyari. Nang mapansin na hindi pumasok si Miyabi ay inisip ng iba na ito ang gumawa niyon kay Saito. Tinanong ni Urumi si Kakuchi kung ano ang gagawin nila, sinabi nito na huwag yun ipaalam kay Onizuka hanggat nag-iimbestiga pa sila. Samantala, pinag-usapan naman ang tungkol sa kondisyon ni Saito at pilit na iniiwas yun sa mga pulis at media. Palaisipan sa mga ito kung sino ang babaeng nagpunta sa kondo ni Saito at kung konektado ba iyon sa kaso ni Saito ng nakaraang taon. Ipinasigurado rin ng Mr. Director na maaagapan ang kahit na anong pagkalat ng balita. Habang tulala sa tabing daan ay naalala ni Miyabi ang kaibigang si Mizuki at nang inamin nito sa kanya ang totoo. Sa klinik ay kinausap ni Fuyutsuki si Noboro kung may kinalaman nga si Miyabi, pero hindi yun alam ni Noboro. Sinabi ni Nao na hahanapin niya si Onizuka habang si Fuyutsuki naman ay susubukang hanapin si Miyabi. Dahil hindi makontakt si Onizuka ay tinawagan ni Nao si Fuyutsuki kaya papunta na lang ang mga ito kina Kakuchi. Sa isang restaurant, habang umiinom ay naikwento ni Onizuka kay Ryuji ang tungkol sa nangyari. Habang patuloy naman ang pag-iimbestiga ni Nakakuchi sa pamamagitan ng pagtingin sa mga record ni Saito nung una itong magtrabaho sa Reimei Women's School. Para sa guro na may nabalitang ganoong kaso sa estudyante ay mahihirapang matanggap sa pribadong paaralan, kaya iniisip ni Kakuchi na may koneksyon si Saito sa makapangyarihang tao, si Koichi Igarashi, ang director ng Board of Education. Naalala ni Kakuchi ang sinabi noon ni Saito na seryoso ito kay Mizuki at alam nito na bawal iyon pero lalabanan umano nito ang sasabihin ng mga tao. Naniwala sila sa mga sinabi nito pero bakit sa huli ay ipinagkanulo lang sila. Ang dahilan kung bakit naisa publiko ang relasyon nila ni Mizuki ay dahil mahusay na estudyante ito at ito ang kumakatawan sa mga estudyante sa World Conference to Protect Children's Rights na ginanap sa Japan noong nakaraang taon. Maganda nga namang laman ng balita na ang mahusay na estudyante ay may karelasyong guro. Ngunit ang higit na takot na aminin iyon ng dalawa ay ang Board of Education na siyang nagrekomenda kay Mizuki para sa conference kaya nakipagkasundo ang mga ito kay Saito. Nang marinig ni Urumi ang mga sinabi ni Kakuchi ay nasa harap siya ng puntod ni Mizuki at sinabi nitong nakausap na rin niya ang magulang ni Mizuki. Dumating si Noboro at Fuyutsuki sa bahay ni Nakakuchi para alamin ang nangyayari. Bago matapos ang tawag ay nalaman ni Kakuchi na buntis si Mizuki pero may isa pang kwento ang lumabas bago nangyari ang insidente. Maya-maya pa ay tumawag si Kunyo kay Kakuchi at sinabing nakita nila si Miyabi, agad siyang inutusan ni Kakuchi na pumunta sa opisina ng Board of Education dahil kailangan nilang pigilan si Miyabi.
Sa mga oras na iyon ay hindi pa rin nila makontakt si Onizuka, nang biglang maalala ni Fuyutsuki na tawagan si Ryuji kaya nang malaman ay agad na binuhusan ni Ryuji ng tubig si Onizuka at umalis na ito. Habang sakay sa sasakyan ay sinabi ni Kakuchi na nalaman siguro ni Miyabi na nagtuturo pa rin si Saito, at nalaman din nito ang pagsasabuatan ng mga Board of Education, pati na rin ang pagpapakamatay ni Mizuki kaya nais nitong maghigenti. Pati na rin sa Board of Education na pinagtakpan ang mga nangyari kaya hindi man lang nabalita ang pagpapakamatay ni Mizuki. Para kay Miyabi ay nais talaga ng mga iyong mawala na ng tuluyan si Mizuki. Sa parking lot ay pinuntahan ni Miyabi ang isa sa mga kasapi ng board at tinanong kung naaalala pa nito si Mizuki. Nagpakilala siya dito bilang best friend ni Mizuki at ikinwento ang pagiging masiyahin noon ni Mizuki. Nagulat ang lalaki at tinanong kung siya ba ang sumaksak kay Saito, inilabas niya ang patalim kaya itinanggi nito na may kinalaman siya sa nangyari. Nang biglang dumating na doon si Onizuka at pinagsabihan si Miyabi na tigilan iyon dahil hindi dapat humahawak ng patalim ang bata na tulad niya. Habang nagwawala si Miyabi ay nagpakilala si Onizuka sa lalaki at maya-maya pa ay dumating na rin sina Fuyutsuki sa lugar. Nang iiuwi na si Miyabi ay sinabi ng lalaki na suspect ito sa nangyaring insidente kahapon kaya tatawag na siya sa pulis pero sinabi ni Onizuka na siya na ang bahala kay Miyabi. Pinulot ni Onizuka ang patalim at nilapitan ang lalaki. Maya-maya pa ay pinaandar na ni Onizuka ang motorsiklo at pinasakay si Miyabi at ipinaubaya kay Fuyutsuki ang iba pang mga estudyante. Pumunta sila sa istasyon kung saan nakadestino si Seijima at pumasok sa loob ng kulungan. Nang maibalita kina Kakuchi na ayos lang sila ay tinanong niya si Miyabi kung sinaksak ba talaga nito si Saito. Sinabi ni Miyabi na nung nalaman niyang nagtuturo pa rin si Saito ay pinuntahan niya ito at nakitang masaya iyong napapaligiran ng mga estudyante. Isinigaw ni Miyabi na kung iniisip din ni Onizuka na siya ang may gawa niyon kay Saito ay wala na siyang pakialam. Iniwan siya doon ni Onizuka dahil sa pagiging pasaway. Samantala, humingi naman ng tawad ang Vice Principal sa Board of Education dahil sa ginawa ni Onizuka sa matabang lalaki. Dahil sa pagmamakaawa ni Mr. Uchiyamada ay humiling ng dalawang bagay si Mr. Igarashi sa chairwoman, una ay ang isukaw si Miyabi sa mga pulis at ang pangalawa ay alisin kaagad si Onizuka sa pagiging guro. Ngunit sinabi ng chairwoman na hindi pa nila nakakausap sina Miyabi at Onizuka para marinig ang panig ng mga ito pero nagalit si Mr. Igarashi at sinabing umamin na si Miyabi na siya ang umatake kay Saito kaya dapat lang itong isukaw sa mga pulis. Nanindigan ng chairwoman kaya sinabi ni Mr. Igarashi na ipasususpend niya ang lisensya ng Holy Forest Academy, bagay na hindi matatanggap ni Mr. Uchiyamada dahil may utang pa siyang dapat bayaden. Binigyan ni Mr. Igarashi ng palugit ang chairwoman hanggang bukas. Huling nagtipo ng mga taga Board of Education at itinanong ni Mr. Igarashi kung talaga bang inamin ni Miyabi na siya ang sumaksak kay Saito pero sinabi ng matabang lalaki na wala ng iba pa dahil nang tanungin niya iyon ay hindi yun nag-deny. Hindi nila alam kung anong gagawin ni Saito kapag nalaman na nagpakamatay si Mizuki. Kasalukuyang critical pa rin ang lagay ni Saito pero kung bumuti man ito ay sigurado sila na hindi mabubunyag ang ugnayan nila at matatahimik din ang mga tao tungkol sa insidente. Sa eskwelahan ay nagkaroon ng pagtitipo ng mga faculty member at napagdesisyon ng pagbutuhan ang tungkol sa pagpapatalsik kay Onizuka at ang pagsuko kay Miyabi sa mga pulis. Ngunit nagreklamo si Fuyutsuki dahil hindi pa naman nila naririnig ang panig ng dalawa. Totoong kasalanan kung si Miyabi nga ang gumawa ng krimen pero hindi pa nila iyon napapatunayan kaya mali na sundin kaagad ang utos ng Board of Education lalo pa at narinig nila ang sinabi ni Kakuchi tungkol sa mga iyon. Sinabi naman ni Senomaro na hindi rin sila sigurado kung buntis nga si Mizuki. Dahil naman sa pag-iisip ni Fukuroda na ipasasara ang eskwelahan ay sinabi ni Nao na makasarili siya at isa rin pala siya sa mga engeng na nasa board kaya nauwi sila sa pagtatalo. Nagsalita si Mr. Uchiyamada at tinanong ang chairwoman kung magtatalo na lang ba sila ng ganon, kaya sinabi nito na hindi pa sila boboto bagay na hindi sinang ayuna ni Mr. Uchiyamada. Naniniwala ang chairwoman sa mga bata at kay Onizuka kaya kung magdedesisyon agad sila para lang maisalba ang eskwelahan ay hindi rin mawawala ang mga problemang laganap sa paaralan at mas lalo lang itong lalala. Kaya kailangan nilang manindigan bilang mga profesional sa sagradong bokasyon. Umakyat si Fuyutsuki sa silid ni Onizuka at sinabing nasa panig niya ang chairwoman pero kakaibang bagay ang nadatnan niya. Isang tawag ang natanggap ni Ichiro at ipinapakiusap sa kanya ang pagpapakalat ng balita na isa lang yung chismis gayong isa lang naman siyang showbiz agent. Pero inasahan siya nitong gagawin niya iyon kaya agad na may tinawagan si Ichiro. Samantala, abala si Nakakuchi sa pagkuha ng database ng ospital, kahit mahirap ay sinubukan nila dahil wala na silang ibang paraan para makakuha ng ebidensya na minanipula iyon ng board.
Kinagabihan ay nag-inom na lang si Mr. Uchiha Mother dahil sa mga pangyayari at ang posibilidad na mawalan siya ng trabaho. Kaya nang mapaisip siya kung kakalabanin ba talaga ng chairwoman ang board ay nagsisigaw siya dahil hindi niya yun kakayanin. Pinagtitinginan na siya ng mga tao dahil parang nawawala na siya sa katinoan. Habang ang ibang guro naman ay nagpapakaabala na lang para pansamantalang makalimutan ang sitwasyon. Samantala, habang nasa rooftop si Onizuka ay dumating si Fuyutsuki at tinanong siya kung ano ang gagawin niya. Naglakad si Onizuka at sinabing pautangin siya ni Fuyutsuki nang bigla siya nitong yakapin pero sinabi niyang huwag itong mag-alala sa kanya. Nang sumunod na araw ay dumating na sa paaralan ang mga taga Board of Education kaya nanggatal sa takot si Mr. Uchiha Mada. Hinarap ng chairwoman si Mr. Igarashi at sinabing wala siyang intensyong sundin ang dalawang hinihingi nito. Nagharap ang dalawang panig at doon ipinaliwanag ng chairwoman na hindi siya naniniwalang magagawa ni Miyabi ang paratang at may tiwala naman siya kay Onizuka. Kiit naman ang matabang lalaki na isang banta si Onizuka. Pero nanindigan ang chairwoman at sinabing kung papayag na lang sila sa mga ito ay hindi lalabas ang katotohanan at magmumukhang kriminal si Miyabi gayong may posibilidad din naman na baka kinitil ni Saito ang sariling buhay dahil alam niya kung gaano ipinaglaban ni Saito ang relasyon nila ni Mizuki noon. Nang bigla na lang iyong magbago at itinanggi na ang nangyari sa harap ng investigation committee. Mahal ni Saito si Mizuki kaya inisip ng chairwoman na nung nalaman nito ang nangyari kay Mizuki ay tinapos na rin nito ang kanyang buhay. Nagawang mapasok ni Kakuchi ang database ng ospital pero wala siyang makitang bakas na pinalitan ang datos. Tinanong na siya ni Kunio kung anong gagawin nila dahil nag-uumpisa na ang meeting nang biglang makita ni Noboro ang homepage ni Saito. Nakita nilang sumasagot ito sa mga tanong ng estudyante. Nakalagay doon na inireply ni Saito na nagkaroon siya ng ipinagbabawal na pag-ibig at alam niyang mali iyon pero mas iniisip niya ang kapakanan nila kaya hindi sila dapat makinig sa sinasabi ng iba dahil hindi yun makakabuti sa kanila. Masaya sila kung magiging masaya ang iba para sa kanila kaya hihintayin nila ang araw na iyon dahil mahal niya si Mizuki. Sinabi ni Noboro na hindi pala sila ipinagkanulo ni Saito at kailangan nila yung ipaalam sa lahat kaya nagtungo sila sa school. Patuloy ang diskusyon sa pagitan ng chairwoman at board at pinagtalunan ang tungkol sa kahihiyang dulot ng isyo na iyon. Sa huli ay pinanindigan ng chairwoman na ipaglaban si Miyabi kaya pinayuhan ni Mr. Igarashi ang mga faculty member na pigilan ang chairwoman kung ayaw nilang mawala ng trabaho lalo na si Mr. Uchiha Mada. Pero tumayo ito at sinabing hindi siya papayag na insultin ang mga estudyante at kung ang paraan para maprotektahan ang organisasyon ng Board of Education ay ang mag-corner si Saito, masasabi niyang ang board ang tunay na mga kriminal at hindi sila karapat dapat na magtalakay tungkol sa edukasyon. Ipinagtanggol ni Mr. Uchiha Mada ang pagiging guro nila kaya nagpalakpakan ang mga guro. Dahil doon ay nagalit si Mr. Igarashi at sinabing sinususpende niya ang lisensya ng Holy Forest Academy. Nang biglang dumating si Onizuka at sinabing pagpasyahan na ang usapin pero minaliit lang siya ng board. Tumawag si Onizuka kay Ichiro at sinabing papasukin na ang mga reporter. Agad na pinalibutan ng mga ito si Mr. Igarashi at tinanong kung totoong nagkaroon si Saito ng relasyon sa isang estudyante at kung pinagsinungaling nga iyon ng board dahil takot ang board na mabunyag ang insidente. Naging laman iyon ng balita at napanood yun ni Seijima pero dahil wala itong pakialam ay aalisin niya na sana yun nang bigla siyang pigilan ni Miyabi. Nagulat si Seijima nang makitang nasa balita si Onizuka. Nang makarating sa eskwelahan si Nakakuchi ay nagkakagulo na kaya agad silang pumasok. Napanood ng lahat ang balita habang itinatanggi pa rin ng director ang mga paratang, inibin nito ang usapan at sinabing inatake ng estudyante ng paaralang iyon si Saito bagay na pinabulaanan ni Onizuka at sinabing siya ang gumawa niyo na ikinagulat naman ng lahat. Ipinakita niya ang ginamit na patalim kay Saito na may dugo ni Saito at fingerprint niya. Sinabi ni Miyabi kay Seijima na dalhin siya nito kay Onizuka. Nang maabyutan ni Nakakuchi si Onizuka ay arestado na ito. Pinayuhan sila nito na mag-aral ng mabuti at huwag nang mag-alala sa kanya. Hindi makapaniwala ang mga kapwa niya guro sa ginawa niya. Isang tawag ang natanggap ng isa sa mga reporter at sinabing may malay na si Saito kaya agad na pumunta ang ibang reporter sa ospital. Habang ang ibang mga reporter naman ay tinanong si Mr. Igarashi. Dahil nagkagulo ay hindi maintindihan ni Onizuka kung anong nangyayari kaya sinabi ni Kakuchi na sinusubukan talaga ni Saito na protektahan si Mizuki dahil sa natuklasan ni Noboro. Sa labas ay sinalubong ni Miyabi si Onizuka at doon ay humingi ito ng tawad. Dumating si Nakunyo at sinabing alam nila na si Saito ang sumaksak sa sarili nito kaya bakit ikukulong si Onizuka hanggang sa tuluyan ng umalis ang pulisya.
Hindi pa man nakakalayo ay narinig nila ang pagbangga ng sasakyan dahil tumakas pala si Onizuka dahil ayaw nitong maaresto lalo at inosente naman siya. Makalipas ang 2 buwan habang nasa rooftop si Fuyutsuki ay sinabi ng chairwoman na hindi pa rin siguro siya kino-contact ni Onizuka, kaya nagtaka siya kung ano na nga ang ginagawa nito ngayon. Dagdag naman ng chairwoman na hanggat naroon si Fuyutsuki ay babalik si Onizuka doon o baka gusto niya iyong sundan. Sakay sa motorsiklo ay binagtas ni Onizuka ang kahabaan ng kalye, nang bigla siyang parahin ng babaeng nasiraan ng sasakyan kaya inangkas niya iyon, kinilig pa siya dahil nakalapat sa likod niya ang malaki nitong lato-lato pero may asawa at anak na pala ito. Maya-maya pa ay narating niya ang California Junior High School kung saan siya kasalukuyang nagtuturo sa mga Amerikano at ipinakilala ang sarili bilang GTO o Great Teacher Onizuka.